Kabanata 51 hanggang 75. Nangako si Omi na ibabalik ni Simran ang pera at si Simran ay lubos na gumaan at hindi na kailangang ibigay ang kanyang kamay sa kasal. Kahit na kusang loob niyang ginagawa ito. Sabay na pumasok si Naomi at Simran sa paaralan. Sa sandaling ito, sa landas sa tabi ng pangunahing pasukan ng paaralan, ang isa sa mga bulaklak ng paaralan, si Samira, ay nakikipag-usap sa isang batang lalaki. "Edward, you have to believe me, wala talaga akong relasyon sa Omi na yan." Humuso si Edward, "Samira, hindi ko inaasahan na hahabulin mo. Ako ng lantaran at palihim na nakikipaglaro sa ibang mga lalaki." Ipinaliwanag ni Samira, "Hindi ko ginawa. Nabalitaan ko na si Omi ang pinakagwapong lalaki sa senior 3 class 5 kaya hindi ako naniniwala sa paliwanag mo." Maasim na sabi ni Edward. Sabi ni Shang Guanzuo, "Anong kagwapuhan o hindi, kung hindi dahil sa pangyayaring ito, hindi ko malalaman na mayroon pa pala itong lalaking ito sa ating paaralan." "Edward, ikaw ang masyadong nagmamalasakit sa iyong hitsura, wala akong pakialam about your appearance at all. Your rank 8th in the school in martial arts, and Omi is an idiot na hindi man lang marunong mag-martial arts. Hindi ako psychopath, ano ba pinaglalaroan ko siya ah? Pero, ang sabi ng space mo ay na-publish na gusto mo ang mga gwapong lalaki. Yun ang dating pamantayan sa pagpili ng kaibigan. Ngayon gusto ko ng malakas, ang taas ng martial arts mo, hindi na mahalaga ang hitsura, di ba? I still don't believe you. You're so beautiful and a rich girl, I can't believe na pipili ka ng kasing pangit ko. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro." Labis na nanlumo si Samira sa loob, syempre hindi niya magugustuhan si Edward, ang tanga na iyon, ngunit sinuso. Nod lang niya ang utos ng kanyang ama na akitin si Edward at sa wakas ay pinapirma niya si Edward ng contract of sale kasama ang kanyang pamilya. Sabi ni Samira, "Sino ba nagsabing pangit ka, ang gwapo mo yata." Ang tanga na si Omi ang pangit. "Huwag kang magsalita ng kalokohan habang nakadilat ang iyong mga mata, nagtanong ako sa paligid, si Omi ang klase ng senior 3 at 5 sa oras na ito." Si Naomi at Simran ay dumaan at narinig ang huling ilang linya ng pag-uusap ni Shangguan at Edward. Nalilito, tinanong ni Omi si Simran, "Ano ang bancho?" Bahagyang tumawa si Simran at sinabing, "Ibig sabihin, gwapo ka. Ang numero unong gwapo sa klase. Omi Herom, ako ang class grass. At sa tingin mo gwapo ako." Ibinaba ni Simran ang kanyang ulo na medyo namumula at sinabing, "Okay lang." Si M. Avis Lee mismo ay hindi alam kung bakit siya medyo namumula. "Sino?" Noon lang natuklasan ni na Edward at Samira si Omi. "Ikaw, bastard." Nakita ni Samira si Omi at tinitigan ng may apoy ang kanyang mga mata. Walang magandang nararamdaman si Samira kay Omi, bagamat nakainom si Omi ng 6 na bote ng alak dahil sa kanya noong nakaraang Biyernes, hindi nito may galaw si Samira sa loob, pinakamaliit. Napangiti si Omi, "Hey Ellie, Samira. Ikaw pala, anong ginagawa niyo ni Tito na palihim na naglilibot dito?" Narinig ng batang lalaki sa tabi ni Samira at galit na sinabi, "Sino ang tinatawag mong tiyuhin?" Ang batang ito ay ang sikat na Edward. Narinig ni Edward na sinabi ni Omi na si Shang Guanzuo ay isang tiyuhin at ito ay nagpagalit sa kanya. Nagulat si Omi, "Maaaring ikaw ang ama ni Shang Guansoft, sorry, walang galang. Sana hindi sisihin si Tito Shangguan." Hindi napigilan ni Simran ang pagtawa. Si Edward na galit kay Omi ng dagindong, "Sino ang ama niya ngayon, may mga mata ka ba?" "Omi, hindi ah. Nakikita kong mas matanda ka, akala mo tatay ka ni Samira, itong kapatid, pasensya na talaga. Grass mo, ikaw ang mukhang matanda, bulag ka, sino ka ba?" Galit na galit si Edward. Sabi ni Samira, "Edward, siya si Omi. Hindi ka ba naghinala na may relasyon ako kay Omi? Ngayong nasa harap mo na siya, maaari mo na siyang harapin." Matiim na tinitigan ni Edward si Omi at sinabing, "Kaya ikaw si Omi." Bahagyang ngumiti si Omi. "Sakto Omi ako pero sinabi mo lang na class grass ako ng senior 3 class 5, I have to correct myself here, hindi na ako class grass ng senior 3 class 5, lumipat na ako sa class 32. Ako ang class grass ng class 32, Omi." Sa likod niya ay narinig ni Simran ang mga salita ni Omi na sobrang walang imak, gustong-gustong ipaalala kay Omi ang isang pangungusap, "Huwag kang masyadong high profile ah. Ikaw ang class grass ng senior 3 class 5 pero hindi ang class grass ng class 32 kasi class 32 ay may damuhan sa paaralan Liuyang, nasaan ka pa?" Sumimangot. Si Samira, "Itong miss ay isang bulaklak sa paaralan, huwag kang maglakas loob na tawagin ang iyong sarili na bulaklak ng paaralan sa harap ng iba, ngunit kung agit ka ng damo sa klase, gusto mo bang maging walang hiya, ngunit oo. Kung nais mong maging walang hiya, hindi mo sana ako susulatan ng love letter ng ganyan." Tumawa si Omi, "Mga bagay mula sa nakaraan, bakit mo ibinabangon muli?" Tumingin si Samira kay Simran at hinamak siya, "Omi.
Ano? Itinoon mo na naman ang tingin mo kay Zuan Li. Mayroon kang kaunting kamalayan sa sarili, pumipili ng isang karaniwang bulaklak sa paaralan para gawin ito sa pagkakataong ito. Tinitingnan ka ng ganito, sabay kayo pabalik galing dinner, dapat may affair na kayo, may skills ka talaga ah. Si Simren ay abala, Shang Guanzuo, huwag magsabi ng kalokohan. Sinabi ni Omi, Shang Guanzuo, ang bagay na iyon sa pagitan mo at sa akin, huwag mong idamay ang ibang tao, o talagang magiging bastos ako sa iyo. Wala akong pakialam kung bulaklak ka sa paaralan o hindi, basta ikaw. Hindi ko asawa. Kahit anong bulaklak ay tretuhin ng pareho sa aking mga mata. Omi, huwag kang mag-alala, dahil nagkita na tayo ngayon, tiyak na kailangan nating ayusin ang score sa pagitan natin. Bago mo ayusin ang score sa iyo, kailangan kong hayaan si Edward na kumprontahin ka para makita kung mayroon ba talaga akong kalabuan kasama ka. Nilinggan ni Samira si Edward at sinabing, Edward, maaari mong tanungin ang iyong sarili. Malamig na tinignan ni Edward si Omi at nagtanong, Omi, tell me honestly, bakit ka nagsulat ng ganyang love letter kay Samira? Tumawa si Omi, hindi ko sasabihin sa iyo. Sigaw ni Edward, ang laman ba ng love letter ang totoong nangyari sa inyo ni Samira? Umiti si Omi nang walang pakialam, well, maybe. Hindi alam ni Omi kung may ginawa ba talaga ang naunang Omi kay Shang Guanzuo. Kaya mismong si Omi ay hindi alam kung baka totoo. Siguro. Biglang tumingin si Edward kay Samira at sinabing, Samira, sabi ni Omi baka, ito ang gusto mong kumprontahin ko. Galit na tumingin si Samira kay Omi, Omi, sinira mo ang reputasyon ko, at ngayon hindi ka pa rin umaamin, at naglakas loob kang kutsain ang dalawang maling akusasyon laban sa akin. Sabi ni Omi, hindi kita na frame ah. Hindi ko talaga alam kung may kinalaman ako sa'yo ah. Galit na tumaas ang kilay ni Samira, Omi, parang nag-toast ka ng alak at hindi ka kumakain ng forfeit, aba, tapusin na natin ng buo. Tingnan ko kung paano ka pa naglakas loob na akusahan ulit ako ng inosente. Pagkasabi niyon, gumawa si Samira ng isang flying kick, ang kanyang sipa ay naglalaman ng napakalakas na pundasyon ng martial arts. Na tinatawag na flying swallow chain kick, kabanata 52. Gayunpaman, hinawakan ng kamay ni Omi at agad na hinawakan ng bukong-bukong ni Samira. Laking gulat ni Samira, nap. Akagaan ni Omi defused her flying swallow chain legs, was not a lucky chance last time na pinunit niya ang palda niya. Martial artist ba talaga si Omi? Humuso si Omi, Samira, stop making unreasonable trouble. Napakasama ng reputasyon ko ngayon, hindi pa nga kita nahanap para ayusin ang score pero nauna kang lumapit sa akin. Nakalimutan mo na ba ang pangyayari noong huling beses na pinunit ko ang iyong palda? Mag-ingat ka na mapupunit ko ulit kapag hindi ako nag-iingat. Galit na pinandilatan ni Samira si Omi nang makitang nakahawak pa rin si Omi sa kanyang bukong-bukong at sumigaw, hindi mo pa rin ako bibitawan. Sabi ni Omi, okay lang nabitawan ka pero huwag mo nang guluhin ang buhay ko sa hinaharap. Malapit nang sumabog ang baga ni Samira, lumipad ang kabilang paa niya at sinipa si Omi sa gilid ng ulo. Flying Swallow Whirlwind Kick. Hinawakan ni Omi ang bukong-bukong ni Samira at inihagis ito sa malayo, pumikit si Samira at itinapon ni Omi ng ilang metro, bumagsak si Samira sa lupa, ang buhok ay agad na nag-ulo. Ang mukha ay nabasag ng putik, napakagulo ng tingin. Sabi ni Omi, Samira, itigil mo na ang panggugulo sa akin, hindi kita kalaban. Nagulat at nagalit si Samira, N. Agulat na alam talaga ni Omi ang martial arts at mas mataas pa sa kanya, galit na walang awa si Omi sa kanya, babae man lang siya, o bulaklak ng paaralan, at talagang itinapon siya sa putikan. Sa oras na ito, nagngangalit si Edward at sinabing, Omi, si Samira ay hindi mo kalaban, kung gayon paano ako? Sumabog na sa galit si Edward at nangako siya na kahit sabihin ng buong school na siya ay bully. Pubugbugin pa rin niya si Omi ngayon. Sa orihinal, ang nangungunang 10 martial arts sa Bayon Middle School ay hindi kailanman nambubuli sa mahihinang estudyante, ngunit ngayon ay talagang hindi napigilan ni Edward. Tumingin si Omi kay Edward at sinabing, Kuya Edward, hindi pa kita nakakasama, wala akong sama ng loob, may gusto ka bang gawin sa akin? Malamig nang umuso si Edward, Omi, ako. Bilang ikawalong ranggo na martial artist sa Bayon High School, ay hindi ka dapat binubuli, ngunit lumampas ka na. Hahaha. Bahagyang tumawa si Omi. Umakyat si Samira at abala sa pagsigaw, Edward, kung lalaki ka, suntukin mo siya. Si Edward ay napukaw ng dugong lalaki at sinigawan si Samira, Samira, makinig ka sa akin, simula ngayon, ikaw na si Samira ang babae ng Edward ko. Pagkasabi noon, tinitigan ni Edward ang mga mata ni Omi at sinabing, Omi, binugbog mo ang babae ko, ngayon babayaran kita ng 10 ulit. Ang sitwasyon ay nasa bingit ng labanan sa pagitan ng dalawang lalaki. Tuwang-tuwa ang puso ni Samira, Edward, ang tanga na ito ay sa wakas ay mabibigkas na sa akin, galit na babae ako, ngunit bakit parang nakakadiri ako?
Ngunit si Simran ay labis na kinabahan sa sandaling iyon at sumigaw pa nga. Edward, huminahon ka. Pagkasabi nun ay humarang si Simran sa harap ni Omi. Siyempre, kilala ni Simran si Edward, ang tanyag na White Cloud High School's 8th-ranked martial arts genius expert. Kaya takot na takot si Simran na si Omi ay bugbugin ni Edward at walang pakialam, humarang sa harap ni Omi. Nang makita ni Omi na humarang pa si Simran sa harapan niya, medyo aksidente. Ngunit medyo inilipat sa loob. Sinigawan ni Edward si Simran, "Simran, lumayas ka sa harapan ko, huwag mong isipin na dahil lang sa babae ka, mapipigilan na kita." Nagmamakaawa si Simran, "Edward, pakiusap, bigyan mo ako ng mukha at iligtas si Omi, sigurado akong may hindi pagkakaunawaan." Malamig na ngumuso si Edward, "Give you face. Proud ka ba sa sarili mo? Sino ka sa tingin mo? Why? Oh, think you're the prettiest girl in school, and you're in the top 10 in your studies, so you can look good, sa harap ko. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit na ikaw ang una sa iyong pag-aaral, wala kang anumang mukha sa harap namin." Ang nangungunang 10 eksperto sa henyo sa martial arts sa Bayon High School, sigaw ni Edward. Naiinip si Samira, "Edward, ano pa ba ang long-windedness, gawin mo na." Si Simran ay hindi lumayo at namatay na humarang sa harap ni Omi, bagaman hindi alam ni Simran ang martial arts, hindi siya tatabi at panoorin si Omi na binugbog. Tinayla ni Omi si Simran sa likod niya at sinabing, "Simran, umatras ka." Agad na sinabi ni Simran, "Omi, siya ay isang napakasikat na eksperto sa henyo sa Bayon High School, tiyak na hindi ka kalaban, dapat kang tumakbo." "Takbo, hahaha," singgal ni Omi. Sabi ni Simran, "Kung hindi ka tatakbo, mananatili ako at tutulungan kita, kahit kaunti lang ang magagawa ko." Pagkasabi noon, agad na pumulot ng bato si Simran, handang tumulong kay Omi na lumaban. Nakita ni Omi na pinulot niya ang bato at talagang umiiyak, gayunpaman, nakaramdam si Omi ng init sa loob sa katwiran ni Simran, isang batang babae na gawin ito. Tumayo si Samira sa gilid. Nakitang kinuha ni Simran ang bato, at walang imak na umalis sa kanyang bibig. Tumingin si Omi kay Edward at sinabing, "Edward, malaki ang bibig mo, sana hindi mo ako pababayaan." Si Omi ay hindi kailanman nahawakan ang isang kalaban sa mundong ito, at labis na nabigo. Humisi si Edward at sinabing, "Omi, pawawalan kita ng pag-asa. Mabuti, tingnan ko kung ano talaga ang kayain. G, tinatawag na 8th-ranked martial artist sa White Cloud High School. Maiintindihan mo." Pagkasabi noon, inihanda ni Edward ang sarili para sa isang pag-atake. Kinakabahang tumingin sa gilid si Samira. Gustong-gusto niyang makita kung gaano kalakas si Omi para lang manghiram ng kamay ni Edward para maintindihan. "Broken Mountain Style," sigaw ni Edward at sinabi ang lahat ng galaw niya, hindi niya alam kung ano ang pakay. Baka kunwari ay nagkukumpere. Tuwang-tuwa si Samira, medyo sikat pa ang teknik ng palad ni Edward na Broken Mountain, ito ay ikatlong baitang martial art na balitaan kong nakapag-practice na siya ng pang-anim na estilo. Sabi ni Samira sa kanyang puso, "Hindi ko alam kung gaano karaming mga estilo ang magagawa ni Omi, humarang sa mga kamay ni Edward, at hindi ko alam kung G, ilang grades ng martial arts ang pina-practice ni Omi." Hindi naiintindihan ni Omi ang martial arts ng mundong ito, ngunit hindi na kailangang intindihin, dahil ang mga galaw ni Edward ay napakababa sa sandaling kumilos si Omi. Medyo nadismaya si Omi, at naisip na ang ikawalong ranggo ng martial arts ng Bayon hindi dapat mahina ang high school, at maaaring magkaroon ng maayos na laban, ngunit hay. Hindi niya inaasahan na magiging napakababa ang mga galaw ni Edward. Handa si Omi na gamitin ang isa sa kanyang pinakamahusay na galaw na Yin at Yang Finger, si Nima, kung talagang ginamit niya ang Yin at Yang Finger. Hindi sigurado si Omi kung makakaligtas pa si Edward. Dahil iyon ang kaso, wala nang mga galaw na magagamit si Omi kaya kailangan niyang gumamit ng pinakasimpleng suntok. Buzz! Ang malakidlat na suntok ni Omi na dumadaloy sa hangin ay bumagsak kay Edward, kabanata 53. Naramdaman ni Edward ang pagkislap ng anino sa kanyang mga mata. Masyadong mabilis. Gusto ni Edward na gumawa ng isang umiwas na hakbang, ngunit tuldok. Bago pa siya makagalaw, isang malaking puwersa ang nagmula sa kanyang tiyan, at ang kanyang buong katawan ay lumipad paatros, hindi alam kung ilang metro ang paatros. At ang kanyang likod ay tumama sa isang malaking puno sa gilid ng kalsada, bago siya tumalbog at bumagsak sa lupa. Ha! Hindi nag-react si Samira, sobrang bilis. May bato pa rin si Simran sa kamay. Handang sumugod para tulungan si Omi na labanan si Edward kapag hindi siya matatalo. Gayunpaman, sa isang kisap mata, lumipad si Edward. Ah! Reaksyon ni Samira at hindi makapaniwalang ibinuka ang kanyang bibig. Hindi pa nga nagsisimula ang laban at sa isang kisap mata natapos na. Wow! React din ni Simran at hindi napigil ang mapasigaw ng wow. Sa sandaling ito, naramdaman ni Edward na parang bumagsak ang kanyang buong katawan.
at nahulog siya sa ilalim ng puno na hindi makagalaw. Gayunpaman, wala siya sa mood na maramdaman ang sakit sa kanyang katawan dahil ang tanging naiisip niya ay why ang hindi kapani-pani walang suntok ni Omi itinapon lang. Sa sandaling ito, lumapit si Omi, tinapik ang mukha ni Edward at sinabing, pagkatapos ng maraming araw na magpigil, akala ko ay makakalaban ko na sa wakas ang isang eksperto. Ngunit hindi ko inaasahan na ang tinatawag na eksperto ay isang tatlong paa, Kat, Brother Kyo, sa mga sandaling ito, gusto ko na talagang magmura, sayang lang nahan. Dakong gamitin ang sarili kong martial art na Yin Yang Finger para harapin ka pero ironic talaga, ang Yin Yang Finger ko ang dating sayo, sinisiraan lang ako nito. Tinitigan ni Edward si Omi nang nanlalaki ang mata. Ano itong Yin Yang Finger na sinasabi ni Omi? Anong klaseng martial arts? Napakahirap na tiniis ni Edward ang sakit at sinabing, hindi ako naniniwala na hindi kayang talunin ang aki. Nang Broken Mountain Palm ang kahit anong Yin Yang Finger mo, ang aking Broken Mountain Palm ay isang third class martial art. Tuwang-tuwa na sabi ni Omi, anong third class martial art, never heard of it, and also, huwag mong lagyan ng gold ang mukha mo, kailan ko sinabi na ginamit ko ang best move ko. Wala naman akong ginawang galaw, sige. Umiling si Edward sa sakit at sinabing, hindi ako naniniwal. Ay na magiging ganito kalala ang aking third grade martial arts. Third grade martial arts. Kuya Kyu, huwag mong sabihin sa akin na ang inferior move na ginawa mo ay isang third grade martial art na ipinagmamalaki mo. Natahimik si Omi saglit, halos sigurado si Omi na ang aspeto ng martial arts ng mundong ito ay mas mababa kaysa sa kanyang mundo, o sa madaling salita, si Omi ay hindi pa nakakat. Agpo ng isang tunay na dalubhasa sa ilong ng toro. Siyempre, ang pangunahing dahilan ay ang sariling kakayahan ni Omi sa martial arts ay masyadong mataas, salamat sa pagdating ni Omi sa mundong ito, an. G kanyang martial arts skills ay wala pang 1% ng kanyang nakaraang mundo, kung hindi, ito ay talagang laban sa langit. Omi, natalo mo talaga si Edward, tiyak na hindi ito totoo. Sa sandaling ito, ang hindi makapaniwalang boses ni Samira ay narinig sa kanyang likuran. Nang lumingon si Omi, tulalang nakatingin sa kanya si Samira. Sabi ni Omi, Samira, I forgot to congratulate you, finally naabutan mo na si Edward. Ngayon lang sumigaw si Edward, simula ngayon babae ka na niya, not bad, very bloodthirst man. Gayunpaman, naramdaman ni Samira na puno ng panunuya ang mga sinabi ni Omi. Isang napakadugong lalaki. Isang suntok ang natangay niya, may dugo pa ba? Sabi ni Omi, Samira, sana matapos na ang usapin na ito, huwag mo na akong hanapin sa hinaharap, o kuya tang hindi na talaga ako magpapakita ng awa. Bamantong hininga si Samira, nababalutan na ako ng putik, naawa ka na ba sa akin? Hahaha. Tumawa ng malakas si Omi. Si Samira ay abala sa pagsasabing, tumigil ka. Ano pa? Tanong ni Samira, bakit ang galing mo bigla sa martial arts? Kung ganyan ka kagaling sa martial arts, sikat ka sa buong school, bakit? Kinagat ni Omi ang kanyang mga labi at ngumiti, nagpapanggap ako na laban, hindi ba? Pagkasabi noon ay umalis na si Omi kasama si Simren. Hindi alam ng puso ni Samira kung ano ang mararamdaman. Napatingin si Samira kay Edward, nakahiga pa rin ito sa lupa at hindi makagalaw, parang patay na ahas. Hindi maganda ang mood ni Samira at sinabing, hoy kumusta ka na? Hindi ko alam kung bakit, sa pagkakataong ito ay nakita ni Samira si Edward na parang naiinis, napakawalang kwentang tao. At naisip niyang matutulungan niya itong turuan si Omi ng leksyon, ngunit sa halip ay sinuntok siya hanggang sa hindi na siya makabangon. Naisip niya ang misyon ng kanyang ama. Wala siyang ibang magagawa kundi ang pagtiyagaan at sipain si Edward sa sandaling nalinlang niya ito na pumirma sa contract of sale. Hindi sumagot si Edward na puno ng frustration ang assassin at sarcastic ang boses habang tumatawa. Hindi ko man lang siya kalaban, 8th rank genius expert ako ng White Cloud High School pero hindi ako, kahit kalaban, hahaha. Edward, ano yung tinatawa mo dyan? Kumunot ang noo ni Samira. Tumingin si Edward kay Samira at sinabing, hindi ko siya kalaban, Samira, ngayon may dahilan ka pa ba para magkagusto ulit sa akin? Kumunot ang noo ni Samira, ano, kakasabi mo lang na babae mo na ako. Hindi ba count? Naiinis na sabi ni Edward, dati, hinabol mo ako at sinabi mong gusto mo ako dahil nakita mong malakas ako. Pero ngayon, natalo ako ni Omi sa isang suntok, sa tingin mo. Maniniwala pa rin ako na gusto mo talaga ako. Hindi ako kasing ganda ni Omi sa itsura, at mas malala pa ako sa martial arts. Ano pa ba ang nakikita mo sa akin? Samira, you should go. Huwag mo na akong habulin in the future, I'm not good enough for you, Omi is more worthy. Puno ng pagkadismaya ang boses ni Edward, ngunit tiyak na hindi ito ang tunay niyang sinabi. Nagsalubong ang kilay ni Samira.
Tila hindi na kumpleto ang gawaing ibinigay ng kanyang ama, si Edward ay binugbog ni Omi ng ganito, kung anong kumpiyansa ang nawala, itong klase ng walang kwentang lalaki, si Samira din ang pinakaayaw sa loob. Nakita ni Edward na hindi pa rin umaalis si Samira, sumisigaw, "Go, hindi ka pa rin umaalis, gusto mo bang makita akong tumetawa?" Sa ngayon, gustong-gusto ni Edward na marinig ang sinabi ni Samira. "Hindi ako aalis, kahit hindi ka karibal ni Omi, mahal pa rin kita, sasamahan kita, hinding-hindi kita magugustuhan." Labis na gusto ni Edward na paginhawahin siya ni Samira, Reason ang kanyang mababang pagpapahalaga sa sarili at pagkabigo, at bigyan siya ng kumpiyansa na magkasama. Gayunpaman, huminga si Samira, "Edward, palaka ka, gusto mo talagang kumain ng karne ng sin." Matalim na tumangala si Edward. "Hindi makapaniwala, Samira, ikaw, anong ibig mong sabihin?" Humisi si Samira, "Sa tingin mo ba gusto talaga ng ginang ko ang iyong pandak at mutod? Huwag kang nakakatawa. You, what the hell do you mean?" Nagulat si Edward sa sinabi ni Samira na mga ganoong salita. "Hahaha, Edward, bakla ka, basura, sayang ang daming expression nitong miss. Hinahabol ka nitong miss, pero gusto ka lang niyang tuksohin sa kagandahan, at sa wakas ay dayain ka na pumirma sa isang deed of sale to serve, aking pamilya, sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka sa akin, ikaw na palaka." Paf! Narinig ni Edward. Tumalsik ang isang malaking bibig ng dugo, natalo lang ni Omi sa isang suntok, ngayon ay emosyonal na bagbog at bagbog, tumalsik ang dugo sa buong sahig. Nakita ni Samira si Edward na sumusuka ng dugo. Hindi man lang siya natinag, sa halip ay ngumisi ito, "Edward, tingnan mo kung gaano ka kawalang kwenta, dapat wala kang masyadong potensyal sa hinaharap, kalimutan mo na. Walang kwentang basura na tulad mo, hindi naman ang babaeng ito, interesado, kabanata 54. Parang kumulog mula sa maaliwalas na kalangitan si Edward, iniisip din niya kung nakakapagsabi si Sammy. Ranang mga nakakaaliw na salita na hindi niya inaayawan, ngunit hindi niya inaasahan na masasabi niya ang mga ganoong kalupit na salita, umiyak si Edward at sumigaw, "Samira, hindi ako, tapos na sayo." Naiinis na sinabi ni Samira, "Basura ka. Mas mabuting bigyan mo ako ng respeto, o gagawin kitang miserable." Bagamat hindi kasing husay ng martial arts ng aking ginang, ngunit ang aking ginang ay maraming eksperto na dapat kunin alaga sayo. Ikaw, poof. Si Edward ay nagluwa ng isa pang subo ng dugo sa galit. Emph! Walang pakialam na umuso si Samira at tumalikod. Inilabas ni Samira ang kanya ng telepono at tinawagan ang kanyang ama. "Hoy, tatay, ang planong akitin si Edward na pumirma sa deed of sale ay tuluyang nabigo." "Bakit ito nabigo? Sa iyong kagandahan, hindi magiging mahirap na mawala ito sa tamang panahon, hindi ba?" Tanong ng ama ni Shangguan Zuo. Sabi ni Samira, "Dad, lahat ng ito ay dahil doon Omi, na-encounter ko lang sina Omi at Edward. Gusto kong turuan ng leksyon si Omi. Pero who knows na marunong pala siya ng martial arts at kahit ako ay walang laban sa kanya, hindi kahit si Edward ay nakaharang sa galaw ni Omi, natalo si Edward sa isang galaw ni Omi at bumagsak, Aiinis akong makita siyang napakawalang kwenta at walang kaunting pusong sayangin sa kanya." Sa telepono, abala ang tatay ni Samira sa pagtatanong, "Ganito ba talaga kataas ang martial arts skills ni Omi?" "Well, 1,000 beses na totoo." Masayang ngumiti ang ama ni Shangguan Zuo, Zuo, pabayaan mo na si Edward, ngayon may bagong misyon. Ang 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro, bagong misyon. Dahil napakataas ng kakayahan ni Omi sa martial arts, mas mahalaga siya kaysa kay Edward ng pagbebenta, kapag nagtagumpay ka, makakagawa ka ng isa pang magandang tagumpay para sa pamilya. Let me seduce Omi. Medyo natigilan din si Samira. Napakataas ng martial arts skills ni Omi, siguradong mas malaki ang potential niya kesa kay Edward, this time dapat tapusin mo ang task, sigurado ako sa alindog mo. Pagdating ng panahon siguradong magugulo mo si Omi, gagawa ka man o hindi, itong kontribusyon sa pamilya, ikaw ang bahala. Naku, sige, susubukan ko ang lahat pero pakiramd. Ko hindi ganoon kadaling hawakan si Omi. Hehe, Zo. Naniniwala ako sa iyo, huwag mong kakalimutan na nakahawak ka na ng ilang lalaki, lahat ng lalaking iyon ay na-inlove sa iyo kaya nalinlang sila para pumirma sa isang deed of sale. As long as they are in love with you, they can sign the contract of sale. You should know that our family's deed of sale is not signed with a pen, but with a soul, hahaha. Manem, tumango si Samira, oo. Ang deed of sale ng pamilya nila, na pinirmahan sa kaluluwa, hanggat hindi lumalaban at payag ang kabilang partido, maaari silang dayain para pirmahan ito. Kapag napirmahan na ito, walang silbing lumaban, ito ay isang taktika na natatangi sa kanilang pamilyang Shangguan. Habang ang ibang mga pamilya ay kailangan pang gumamit ng pera at kapangyarihan upang kulungan ang kanilang mga Panginoon.
Ang kanilang pamilyang Shangguan ay nakatali na ng malaking bilang ng mga Panginoon sa kanilang natatanging deed of sale. Ibinaba ni Shangguan ang telepono, isang pi. Ahiwatig ng isang kumpiyansa na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi, na bumubulong, Omi, nandito ako, gagawin kong mahalin mo ako ng labis na wala kang anumang bantay laban sa akin, at willingly. Sign sa body selling deed ng family ko para magamit ko sa family ko in the future, hahaha. Sabay na naglakad si Naomi at Simran papunta sa school building. Ikaw pala ay isang taong may napakataas na kasanayan sa martial arts. Sabi ni Simran, ngunit hindi siya nakaramdam ng labis na kasiyahan, habang mas naging makapangyarihan si Omi, mas malakas ang loob ni Simran. Sa loob-loob nila, ang layo ng pagitan nila. Bago magmaneho si Omi ng BMW, hindi na sila magkaklase, at ngayon ay napakataas na ng martial arts skills ni Omi, mas mababa pa sila sa parehong klase. Napabuntong hininga si Simran sa loob-loob na walang magawa. Kung hindi dahil sa iniligtas ni Omi ang kanyang ama, natatakot ako na hinding-hindi na siya nakipag-ugnayan sa isang taong may ganoong kataas na ranggo sa kanyang buhay. Mababaw nang umiti si Omi. Ang isang bundok ay mas mataas kaysa sa isang bundok, ang aking mga kasanayan sa martial arts sa puntong ito ay maaari lamang ituring na isang pas ang may tatlong paa sa harap ng isang tunay na eksperto. Naiisip ni Omi na bago siya isilang muli, nagpraktis siya ng martial arts mula pagkabata, ang kanyang martial arts skills ay mas mataas kaysa ngayon, at ngayon ay hindi n. Ay tatlo o dalawang araw para makarecover siya. Tumango si Simran at hindi na nagsalita pa. Bumalik sina Simran at Omi sa kani-kanilang klase. Pagbalik ni Omi sa kanyang klase, nakita niyang si Lyanna. Ay gumagawa ng kanyang takdang aralin at wala masyadong tao sa silid-aralan. Hindi pumunta si Omi para kausapin si Lyanna, bumalik sa kanyang upuan at kinuha ang isang libro sa matematika, ngunit sa kasamaang palad. Si Omi ay nalilito na wala siyang alam maliban sa 12,345. Alam ni Omi na halos imposible para sa kanya na matuto, ang kaalaman sa mundong ito, ayaw din ni Omi na mag-aksaya ng oras sa pagbabasa. Pinoprotektahan na lang niya ngayon ang ginang sa ilalim ng pagkukunwari ng pagbabasa, ginagawa ang kanyang mahahalagang trabaho at unang maghanap buhay sa mundong ito. Simula nang dumating siya rito, kailangang mabuhay palagi si Omi. Itinapon ni Omi ang kanyang math textbook na parang basura. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinagpraktisan ang kanyang panloob na lakas. Ay, ng panloob na enerhiya ni Omi na Yi Tianjing ay paulit-ulit na dumaloy sa kanyang mga meridian, hinuhugasan ang utak ng kanyang mga meridian at pinalakas ang kanyang panloob na lakas sa parehong oras ng kanilang Supreme Ancestor Master. Bago ang kanyang muling pagsilang, si Omi ay nagpraktis ng panloob na kapangyarihang ito sa Sukdulan, ang nag-iisa sa ilang henerasyon na nakagawa nito, at ka. It na ang kanyang amo ay hindi makapagsanay nito sa Sukdulan, ngunit ngayon ay nagsisimula na siya sa lahat muli. Ang kasalukuyang lakas ng loob ni Omi ay lubhang mahina, halos wala pang 1,000 ng kanyang nakaraang buhay. Kaya nakaramdam si Omi ng masyadong mahina at nakaramdam ng sobrang kawalan ng katiyakan. Kuminto si Omi matapos magsanay ng Yi Tianjing sa loob ng kalahating oras, ang pag. Papabuti ng panloob na lakas ay hindi isang bagay na nangyari sa isang araw o dalawa, ito ay isang bagay na tumagal ng mga nasa hustong gulang. Bago magsimula ang muling pagsilang sa murang edad, at mayroon siyang malakas na pangunawa. Kaya malakas ang kanyang panloob na lakas sa murang edad. Pagkatapos magsanay ng Yi Tianjing minsan tumahimik si Omi sa loob. Sa loob-loob niya, sinabi ni Omi, masyadong mahirap ang lakas ko ngayon. Kung gagamitin ko ang martial arts grade score ng mundo ko, hindi pa ako nagsisimula. Outer gate, inner gate, Hao Tian, innate, kailangan kong bumawi sa ang innate stage. Hanggang kailan ako magpupumilit? Oo, sa mundong iyon ni Omi, ang martial arts ay napakahusay na binuo, at sa gayon ay nagkaroon ng malinaw na mga dibisyon sa martial arts. Mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, sila ay outer gate stage, inner gate stage, Hao Tian stage, innate stage, at yugto ng celestial manifestation. Ang bawat isa sa mga yugtong ito ay nahahati sa simula, gitna, pagkatapos, perpekto. At dakilang perpekto. Gayunpaman, hindi lahat ng nagsasanay ng martial arts ay nagsisimula sa paunang yugto ng outer gate. Ito ay isang pagkakamali, maraming tao ang nagsanay sa buong buhay nila at hindi pa umabot sa unang yugto ng outer gate. Ang sinumang nakapagsimula ay isa ng napakalakas na eksperto. Bago ang kanyang muling pagsilang, ang martial arts ni Omi ay umabot na sa late innate stage. Ngayon, ang martial arts ni Omi, gayunpaman, ay hindi pa nasisimulan, iyon ay, hindi pa ito sa unang yugto ng outer gate, at ang maagang yugto ng outer gate ay isa ng napakalakas na eksperto.
Napabuntong hininga si Omi sa loob-loob, ngayon, hindi ko na alam kung kailan ako makakarating sa early outer gate, lalo pat bumalik sa late innate stage ng dati kong buhay, Kabanata 55. Maging si Omi ay hindi pa nakakapagsimula, kaya hindi na kailangang banggitin pa ang mga tinaguriang henyo na eksperto sa mundong ito, si Edward. Siyempre, kung mayroon mang mga entry-level na eksperto sa mundong ito, wala pang nakakaalam. Kampanilya ng kampanilya. Dinagtagal ay hapon na ang klase, at si Omi ay naiinip sa isang daang paraan. Sa senior class 26, kinuha ni Song Yuer ang kanyang telepono at binuksan ang campus ng Bayon Middle School at biglang naakit ng isang post. Ang nilalaman ng post ay, ang pang-anim na pinakamasamang kabataan ng Bayon Middle School ay lumitaw. Nagsalubong ang mga kilay ni Song Yuer sa pagkalito, hindi ba't limang malalaking kontrabida lang ang Bayon Middle School? Kailan ka nakakuha ng extra? Nagmamadaling binuksan ni Song Yuer ang post. Sa umaga, tinalo ni Omi ang isa sa limang pinakamasamang kabataan sa campus, si Jin Ho, sa klase 32, sa publiko, sapat na ang lakas ng militar ni Omi upang matugunan ang isa sa mga kondisyon ng masasamang kabataan sa campus. Bilang karagdagan, si Omi ay sumulat ng mga nagsisiwalat na liham ng pag-ibig kay Samira, umihi sa harap ng mga batang babae sa banyo ng mga babae, at ang kanyang paga. Nap sa akademiko ay binibilang sa bawat oras, lahat ng uri ng masamang gawain ay sapat na rin para tawaging hari ng hamak. Batay sa kasiyahan ng dalawang kondisyong ito, walang alinlangang si Omi ang pang-anim na pinakamasama sa Bayon Middle School. Ang post ay may libu-libong mga tugon, lahat ng mga tugon ng buong pagkakaisa ay kinilala si Omi bilang ang ika-anim na pinakabisyosong binata sa campus. Biglang nanlumo si Song Yuer. Ang bodyguard ni Liana ay naging isang celebrity sa paaralan, habang ang aking bodyguard ay wala pa rin. Tumingin si Song Yuer sa kanyang bodyguard, si Liu Yu, na nakikipaglaro ng chess kasama ang kanyang tablemate, at tila napakahusay ni Liu Yu sa chess at nakikipaglaro sa kanyang tablemate, hinahangaan siya ng todo. Nanlumo si Song Yuer na nagpapanggap na ang bodyguard ni Liana na ikinukumpara sa buong paaralan, ngunit ang bodyguard niya ay nagpapanggap pa rin na ikinukumpara sa parehong mesa. Naramdaman ni Song Yuer na ikinukumpara siya kay Liana. Sumigaw si Song Yuer, Liu Yu, halika rito. Bahagyang lumapit si Liu Yu at nagtanong, Miss, ano ito? Napabuntong hininga si Song Yuer at ipinakita ang campus post kay Liu Yu. Matapos basahin ito ni Liu Yu, bamaantong hininga siya. Miss, hindi naman katakataka na ang isang tulad ni Omi ay kinikilala ng mga estudyante bilang isang hindi gaanong kasamaan, masaya ka na makita ang balitang ito, hayaan mo akong maging masaya din. Tama. Sabi ni Song Yuer, sino ang masaya, depressed ako ngayon, Liu Yu, bakit bodyguard silang lahat, may malaking pagkakaiba. Si Liu Yu ay natigilan at naguguluhan, Miss. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw na mismo ang nagsabi, pareho din silang bodyguard, sa maikling panahon lang naging kontrabida sa campus si Omi, sikat sa buong school, samantalang ikaw. Kunwari kinukumpara mo sa iisang table sa klase, sobrang layo mo kapag, kumpara kay Omi, di ba? Ano ah? Liu Yu, makinig ka sa akin, hindi ako matatalo kay Liana. Si Liu Yu ay nagpunas ng malamig na pawis. Ang masungit na babaeng ito ay talagang mahirap pagsilbihan, lahat ng iba ay nahihiya sa masamang batang bodyguard, ngunit ang kanyang pakiramdam ay labis na kahanga-hanga. Miss, natatakot akong mabaygo ka. Hindi sa hindi ako maaaring maging isang masamang kabataan, ngunit sa aking karakter, hindi ko kayang matugunan ang mga kondisyon ng isang masamang kabataan. Ang karakter ng aking Liu Yu ay walang kapantay. Sa isang taong may mababang kalidad tulad ni Omi, na madali para maging masama, natatakot ako na hindi ko kayang subukan sa buong buhay ko. Wala akong pakialam, ikaw mismo ang mag-isip nito. Sabi ni Song Yuer na puno ng kawalang kasiyahan ang bibig. Nanlumo si Liu Yu, inutusan siyang bumaba ng bundok upang protektahan si Song Yuer, ngunit hindi niya inaasahan na makat. Agpo siya ng ganoong masungit at masungit na babae. May kinikilingan na ang babaeng ito ay isang pambansang hitsura, maganda at sexy, at maapoy, kung ito ay isang pangit na babae, natatakot ako na matagal na siyang iniwan ni Liu Yu. Susubukan ko. Siguraduhin mong ikumpara siya, o hindi kita papansinin. Umaasang sabi ng mga mata ni Song Yuer. Sa class 32, binuksan din ni Liana ang campus at nakita niya ang napakainit na poste. Labis na nanlumo si Liana at sumimangot, kinilala na ang bastos na ito bilang kontrabida sa campus, kung alam ng mga kaklase ko na ang ganyang kontrabida ay bodyguard ko, mawawala lahat ng mukha ko. Nalaman ni Liana na kinilala si Omi bilang isang kontrabida sa campus, ngunit ang kanyang kalooban ay ganap na naiiba kay Song Yuer, at sa huli ay dahil magkaiba ang kanilang mga personalidad. Si Liana ay napahiya na hindi siya maaaring makilala ng kanyang mga kaklase bilang isang bisyo na kabataan bodyguard, habang si Song Yuer ay nararamdamang hinaila papasok.
Maya-maya, natapos na ang unang klase. Maraming estudyante ang nakakaalam sa poste ng campus at nagtatakang tumingin kay Omi. Medyo naguluhan si Omi kung bakit medyo iba ang tingin sa kanya ng mga kaklase niya. Hanggang sa binuksan ni Carlos ang campus ay nalaman niyang si Omi ang kinikilalang pang-anim na pinakamasamang binata sa campus. Umiling si Omi at bahagyang natawa nang sabihin sa kanya. Ang batang ito ay may mahusay na moral na karakter ngunit siya ay kinikilala bilang ang masamang kabataan ng campus. Wala namang pakialam si Omi, anyway, kung ano ang iniisip ng iba sa kanya ay negosyo ng iba. Open siya at above board ang sarili niya kaya wala siyang pakialam sa ginagawa ng iba sa kanilang mga mata. Kinuha ni Omi ang kanyang cellphone, natuto kay Carlos, at hindi nagtagal ay natutunan din itong gamitin. Matapos malaman kung paano gamitin ang telepono, nilaro-laro ito ni Omi kaya hindi niya ito mabitawan. Sa oras na iyon, dumating sa klase ang guro ng pisika. Ang guro sa pisika ay isang malupit na tao. Ngunit pinaglalaroan pa rin ni Omi ang kanyang mga libro. Pero naglalaro pa rin si Omi sa cellphone niya. Tumingin ang guro sa pisika kay Omi at nakasimangot, kumatok sa lectern table at sumigaw. Ang estudyanteng iyon, panindigan mo ako. Hindi alam ni Omi na tinatawag siya nito, at pagkatapos lang na itulak ni Carlos si Omi ay tumayo si Omi. Teacher, ano ba ang tawag mo sa akin? Magalang na ngumiti si Omi, lagi siyang may respeto sa kanyang guro. Anong ginawa mo ngayon lang? Kinuha ni Omi ang phone niya at inalog-alog, hehe nakangiting sabi, nanonood ng balita ah. Itim ang mukha ng physics teacher pero natatawa talaga siya at sinabing manood ng balita, ito ang ibig sabihin ng hindi siya ilagay sa kanyang mga mata ah. Class time, alam mo ba? Umungol ang guro sa pisika. Tumango si Omi. Alam ko. Kung alam mong nanonood ka pa rin ng balita, sino ang nagsabi sa iyong manood ng balita sa oras ng klase? Kabanata 56 na hinawakan ni Omi ang ulo niya at tumingin kay Jinho sa susunod na row. Nilalaro din ni Jinho ang phone niya pero hindi pinangalanan ng guro si Jinho. Tanong ni Omi, teacher, hindi ba tayo manood ng balita sa oras ng klase? Manunood lang ako ng palabas sa TV. Bang! Inampas ng guro ng physics ang kanyang mesa, iniisip na pinaglalaroan siya ni Omi. Hindi alam ni Omi na hindi mo makalaro ang iyong telepono sa oras ng klase, at bukod pa. Hindi rin nilalaro ni Jinho ang kanyang telepono. Sa sandaling iyon, abala ang pinuno ng klase sa pagbulong ng isang paalala, Teacher Liu, siya si Omi. Omi, natigilan ang guro ng pisika, pakiramdam na pamilyar ang pangalang Omi. Sa sumunod na segundo, biglang naalala ng guro ng pisika, sa opisina pa lamang ng pangkat ng pagtuturo at pagsasaliksik, maraming guro ang nag-uusap tungkol sa isang bagay. Sabi ng ika-anim na pinakamalaking paaralan sa Bayon Middle School, paaralan masamang binata ay ipinanganak, na tinatawag na Omi, sa hinaharap, kapag nakita mo Omi na magbayad ng pansin sa mga salita at pag-uugali. Hindi sinasadyang saktan ang damdamin sa kanya. Pawis na pawis ang physics teacher, oh my god, no wonder he dare to treat him so badly, kaya siya ang bagong campus bad boy na si Omi. Nakita ni Omi ang galit ng guro at tila naiintindihan na hindi ka makakapanood ng mga balita o mga drama sa TV sa iyong telepono sa oras ng klase. Si Omi ay isang taong iginagalang ang kanyang mga guro. Ito ay isang bagay na alam ng lahat. Agad na inilapag ni Omi ang kanyang telepono at sinabing, teacher, so, hindi mo makalaro ang iyong telepono sa oras ng klase, di ba? Kung gayon, hindi ako maglalaro. Agad na binago ng guro ng pisika ang kanyang tono at ngumiti, oo, oo, maaari kang maglaro ayon sa gusto mo. Nataranta si Omi at nagtanong, teacher, kung marunong kang maglaro, bakit ka lang nagalit? Akala ko hindi mo makalaro ang iyong telepono sa oras ng klase. Nagpunas ng malamig na pawis ang guro sa physics, iniisip na tinanong siya ni Omi, abala sa pagpapaliwanag, hoy, ginugulo lang kita, huwag ka na lang ah. Manood ka ng balita kung gusto mo, manood ka ng mga drama sa TV kung gusto mo, nasa iyo ang lahat. O sige upo na ako, pasok ka na sa klase. Fine fine, go ahead. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Umupo si Omi at hiniling kay Carlos na mag-download ng video software para sa kanya, pagkatapos ay naghanap ng isang urban TV series. Sinimulan itong tingnan ni Omi mula sa unang yugto. Lalo na nagustuhan ni Omi ang panonood ng TV dahil marami siyang matututunan tungkol sa mundo mula rito. Ang guro ng pisika ay nakatayo sa podium na nag-lecture, ay. Nilapag ni Omi ang kanyang cellphone sa mesa at masayang nanonood ng mga teleserye, at paminsan-minsan, may mga tunog mula sa mga serye sa TV. Kumunot ang noo ng physics teacher na apektuhan ang class. Enya sa tunog ni Omi na nanonood ng TV pero dahil si Omi ang kontrabida sa campus, hindi siya naglakas loob na sabihin kay Omi na pigilan ang boses niya na parabang masakit ito. Ang ibang mga est,
Udi anti sa klase ay natural na walang lakas ng loob na magsalita, kahit si Jinho, na dati ay isa sa mga pinakamayabang na kabataan sa paaralan, ngayon ay naging patay na tigre, naglalaro ng sariling cellphone. Hindi nangangahas na magkaroon anumang salungatan kay Omi. Sa oras na ito, dumating ang guro ng klase na si Chen Tianming at tumayo sa labas ng silid-aralan at nag-inspection sa klase, at agad na nakita si Omi na nanunood ng TV sa kanyang mobile phone at lalong tahasang inilagay ang kanyang mobile phone sa mesa para manood. Ang pangunahing negosyo ng kumpanya ay ang magbigay ng malawak na hanay ng mga produkto at serbisyo. Kabilang ang buong hanay ng mga produkto at serbisyo at malawak na hanay ng mga produkto at serbisyo. Sinabi ni Chen Tianming sa kanyang puso, hindi, kailanga. E nating alisin si Omi at bumalik sa senior 3 class 5. Agad na tinawagan ni Chen Tianming ang ama ni Liana na si Liu Chenming. Hello, Teacher Chen, ano ang problema? Willow, eto na, hindi mo ba ako tinanong kaninang umaga? Well, imbitahan si Omi mula sa senior 3 at 5 sa klase ko. Pero, ngayon nagsisisi ako, ayoko talagang tumanggap ng ganyang estudyante. Sabi ni Chen Tianming. Anong problema ni Omi? Ginoo, Liu, I'm so sorry. Si Omi ay isang bulok na scam na gumawa ng gulo sa klase ko pagdating niya. Kalahating araw na lang at kinilala na siya ng mga estudyante bilang pang-anim na pinakamasamang bata sa campus. At ngayon sa panahon ng oras ng klase, hayagang nanunood siya ng palabas sa TV sa kanyang telepono. Ang scam, Mr. Liu, wala akong pakialam kung ano ang iyong intensyon, ma. Aari lang akong humingi ng tawad sa iyo at hayaan siyang bumalik sa kanyang orihinal na klase. Natahimik si Liu Chenming at ngumiti, ayos lang, Teacher Chen, ikaw ang bahala, hindi mahalaga. Salamat, Mr. Liu, abala ka kung ganoon. Nakahinga ng maluwag si Chen Tianming at agad na nag-apply para ilipat si Omi pabalik sa kanyang orihinal na klase. Paano niya magagawa iyon sa dalawang campus villain sa kanyang klase? Mabilis ding nakatanggap ng tawag si Omi mula kay Liu Chenming. Agad na lumabas ng classroom si Omi para sagutin ito. Boss, hinahanap mo ako. Omi, nakatanggap lang ako ng tawag mula sa class teacher ni Xiangger. Gusto ka daw niyang ibalik sa orihinal mong klase at ginawa mong gulo ang klase niya at narrate bilang kontrabida sa campus, anong nangyayari? Tumawa si Omi, boss, may binugbog ako kaninang umaga. Yung sa klase ni Miss na tinatawag na Jinho, na si Jinho ay narinig na isa sa mga kontrabida sa campus. Golden Tiger. Hindi ba siya ang estudyanteng ng stock kay Xiangger? Exactly him. Umaga pa lang naalagaan ko na siya, I'm sure hindi na siya maglalakas loob na mabastos ulit sa harap ni Miss, don't worry. Pero, ang sabi ni Teacher Chen na kontrabida ka rin sa campus, anong nangyayari? Ito, ewan ko, somehow people are calling me a campus villain, siguro dahil sa nabugbog ko ang Golden Tiger. Anyway, wala akong pakialam sa sasabihin ng mga tao, I'll just do my own thing, ikaw don. Have to worry, since bodyguard ako, this pressure is still bearable. Awkward na ngumiti si Liu Chenming, naisip ni Omi na tumatawag siya para alagaan siya. So, sinabi Lan. Genie Teacher Chen na nanunood ka ng palabas sa TV sa klase. Oo, sabi ng guro sa pisika na maaari kong basahin ang anumang gusto ko, at bukod pa, hindi ako nagbabasa ng material. Okay, ngunit ngayon, ay ililipat ka na ni Teacher Chen sa iyong orihinal na klase, kaya hindi mo na mapoprotektahan si Xiangger ng malapitan mula ngayon. Natawa si Omi, boss, wala kang dapat ipag-alala kung hindi mo ito kakayanin. Anong klaseng bodyguard ako? Walang ganoong kapangyarihan si Teacher Chen, mas marami ang Director of Teaching kapangyarihan kaysa sa kanya, hindi siya umatras sa akin. Ano ang kinalaman nito sa Director ng Pagtuturo? Ganito kasi kaninang umaga nakita ng Director of Instruction na magaling ako sa martial arts, at seryoso siya sa pagmamakaawa na turuan ko siya. Naku, Omi, ang gal. Ing mo talagang magmakaawa sa Director ng Pagtuturo. Parang hindi ako nakahanap ng maling tao, aba, ikaw na mismo ang magsikap simula ngayon, I trust you. Okay, boss. Pagkababa ng telepono, bumalik si Omi sa kanyang klase upang ipagpatuloy ang panonood ng drama. Si Chen Tianming ay hindi pumunta sa Director ng Pagtuturo, ngunit diretsong pumunta sa punong guro dahil alam niyang walang silbi ang paghahanap sa Director. Sa sandaling ito, sa opisina ng punong guro, tinuturuan ni Wei Ming ang punong guro kung paano magsanay ng martial arts. Tama, isuksok ng kaunti ang iyong chan, suntok ng mala. Kas at ito ang iyong kapangyarihan sa iyong mga palad. Mitig ang turo ni Wei Ming sa punong guro, kabanata 57. Tuwing hapon naglalaan si Wei Ming ng isang oras ng klase para ituro ang pangunahing pagsasanay sa martial arts. Knock knock. May kumatok sa pinto ng mga sandaling iyon. Pagbukas niya ng pinto, si Chen Tianming iyon. Tianming, ano ang gusto mo? Tanong ng principal.
Sinamantala, ni Wei Ming ang pagkakataong ibuhos ang sarili ng isang tasa ng tubig. Sinabi ni Chen Tianming, "Punong guro, mayroon akong para sa iyo. Pumasok ka at sabihin mo." Pagkapasok sa opisina, sinabi ni Chen Tianming, "Headmaster, inihiling ko na ang isang tao mula sa aking klase ay mailipat pabalik sa kanyang orihinal na klase. Ang pangalan ng taong ito ay Omi. Pumunta sa direktor ng pagtuturo sa bagay na ito," sabi ng punong guro. "Headmaster, hindi papayag ang Director of Instruction, balita ko gusto din daw matuto ng martial arts ng Director of Instruction, may alam din si Omi na martial arts. Gusto ng Director of Instruction na matuto ng martial arts kay Omi, so the Director of Instruction nakikinig sa lahat mula kay Omi." Natigilan ang principal, tapos ngumiti siya at sinabing, "Itong Director He, hehe. Narinig ko na dati na gusto niya talagang matuto ng martial arts." Natural alam ng principal na nakita ng teaching director na nagsimula na siyang matuto ng martial arts at gusto ring matuto ng martial arts. Ngunit sa kasamaang palad, isa lamang siyang teaching director, walang gustong magturo sa kanya, at siya ay tinanggihan ng magmakaawa siya na may magtuturo sa kanya. Dahil dito, ipinagmamalaki pa rin ng punong guro ng kanyang sarili. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro si Wei Ming na umiinom ng tubig sa tabi niya, ay nagsabi, "Director He also approached me in the past, begging me to teach him some martial arts, but unfortunately I refused to take him." Tumanggo ang punong guro at sinabi, "Pagkatapos mong tumanggi na kunin siya, si Director He ay pumunta sa iba pang nangungunang 20 ranggo na mga mag-aaral, ngunit sa kasamaang palad lahat sila ay tumanggi, at sa wakas, si Director He ay kinailangan na manirahan sa susunod na pinaka magandang bagay at hanapin ang girl ang iyon na si Zhang Hui para turuan siya." Sa kasamaang palad, kahit gaano pa siya nagpadala ng sigarilyo at alak na direktor, hindi siya tinuruan ni Zhang Hui. Sa hindi inaasahan, direktor naghahanap siya ngayon ng ibang estudyante. "Wala pa akong narinig tungkol kay Omi noon, tila ang marshal ni Omi na ito, art skills are very ordinary, itong direktor siya rin naman talaga. Bakit siya nakahanap ng ordinaryong estudyante para turuan siya ng martial arts at least teaching director siya?" Ang punong guro ay tumawa, "Direktor, wala siyang magtuturo sa kanya ng paulit-ulit, ngunit siya, gayunpaman, ay maaaring makakuha ng 10 ranggo na dalubhasa sa henyo sa paaralan upang turuan siya ng martial arts." Ang punong guro ay matanda at mapagmataas. Ang mukha ng punong guro ay talagang mas mataas kaysa sa direktor ng pagtuturo. Nag-aalalang sinabi ni Chen Tianming, "Headmaster, dapat mong mabilis na humanap ng paraan para maibalik ang Omi na iyon sa kanyang orihinal na klase. Kinikilala na siya ng mga estudyante bilang pang-anim na pinakamasamang kabataan sa campus A." Nagsalubong ang kilay ng punong guro, ang pang-anim na pinakamasamang kabataan sa campus. "Mukhang magaling din itong si Omi sa 2 bagay. Wei Ming, kilala mo ba ito, Omi?" Sinabi ni Wei Ming na may mukha gaya ng dati, "Kahapon, pumunta ako sa interview ni Song Daitian at naabutan ko itong si Omi. Gusto rin niyang maging personal bodyguard ni Song Yuer, gayunpaman, dapat siya ang may pinakamalakas na lakas at kalidad sa iilang tao na pumunta sa panayam kahapon. Hindi nakakagulat na naging kontrabida siya sa campus. Wei Ming, ilang galaw sa tingin mo, makakalampas si Omi sa mga kamay mo?" Tanong ng principal. Umawit si Wei Ming at sinabing, "Dapat kaya kong talunin siya sa loob ng 3 galaw. Sinabi ni Chen Tianming, "Punong guro, si Omi ay isang hamak, paano siya maihahambing sa isang makalangit na pagmamataas tulad ni Wei Ming? Si Wei Ming ay ang 10 pinaka-talented na eksperto sa paaralan. At ngayon ay siya na rin ang nagtuturo sa iyo ng martial arts. Si Omi ay ganoon isang hamak, ang direktor ng pagtuturo lang ang magsusumamo sa kanya na magturo ng martial arts . Bagamat may hinala si Chen Tianming na minamaliit ang direktor ng pagtuturo, medyo komportable pa rin ang punong guro sa pakikinig sa kanya. Sinabi ni Wei Ming, "Headmaster, si Omi ay isang taong hindi ko gusto. Narinig ko na sinamantala niya si Song Yuer, naghahanap ako ng pagkakataon para turuan siya ng leksyon, bakit hindi mo siya tanungin?" Napangiti ang principal dahil isa ng kontrabida sa campus si Omi. "Sigurado akong hindi siya babalik kung hihilingin ko sa kanya. Wei Ming, maganda ang suggestion mo, then I'll ask Director He to bring Omi up here, and you will give Omi an education. Kahit anong klaseng bisyo na bata pa siya, siguradong kailangan siyang ilipat pabalik sa ang kanyang orihinal na klase." "Good," tumanggo si Wei Ming. Natuwa si Chen Tianming sa loob sa wakas ay maitaboy niya ang isang masamang bata. Agad na tinawagan ng principal ang Director of Instruction. Sa sandaling ito, ang direktor ng pagtuturo ay nasa kanyang opisina lamang na nag-iisip kung paano pasayahin si Omi sa susunod. Upang si Omi ay makilos na magturo sa kanya ng martial arts. Sa sandaling iyon, ang telepono ay tumunog, at sa unang tingin, ito ay ang punong guro, tumatawag.
Steel. Ayaw sagutin ito ng direktor ng pagtuturo, bumulong-bulong, palagi akong kinukutsa ng punong guro na walang gustong magturo ng martial arts na nagpapakitang mayroon siyang ikasampung pinakamahusay. Na eksperto sa paaralan na magtuturo sa kanya, ayaw ko kasing kunin yung phone niya, hindi na naman siguro maganda, snide and sarcastic. Bagamat ayaw itong sagutin ng direktor ng pagtuturo, siya naman ang namumuno kung tutuusin. Kaya niya ginawa. Hoy, principal, ano na? Umiti ang principal at sinabing, Director Ho, busy ka ba? Headmaster, sabihin mo sa akin, ano ito? Nako, wala lang, nabal. Itaan ko na nabigo ka sa paghahanap mo kay Zhang Hui para turuan ka ng martial arts. Bamantong hininga ang direktor ng pagtuturo sa kanyang puso, talagang narito siya upang kutsain muli. Ay, oo, ang direktor ng pagtuturo ay ayaw makipagtalo, ito ay talagang isang kabiguan, kahit isang antas ni Zhang Hui ay hindi magbibigay sa kanya ng mukha nang hindi siya tinuturoan ng martial arts, paano niya maihahambing ang mukha sa punong guro? Na ang ikasampung pinakamahusay na master sa paaralan upang magturo. Director He, narinig ko na naman na nagmamakaawa ka ngayon sa isang estudyante na nagngangalang Omi na turuan ka ng martial arts. Ah, punong guro, ikaw ay may sapat na kaalaman. Tumawa ang direktor ng pagtuturo, humuhuni sa kanyang puso. Director siya, ito ang hinahanap ko sa iyo, iyong Omi. Nabalitaan kong kinikilala siya ng mga estudyante bilang pang-anim na pinakabisyosong binata sa campus, paano mo hahayaang turuan ka ng martial na estudyante ng masamang ugali, ang arte ah. Ugh. Natigilan doon ang teaching director. Hindi alam kung ano ang sasabihin, ito ay isang bagay na depressed din sa buong tanghali, nakiusap siya sa isang kontrabida sa campus na magturo ng martial arts. Makakaapekto talaga ito sa kanyang reputasyon bilang isang pagtuturo ng direktor, ngunit paano nakarating sa pandinig ng punong guro ang bagay na ito? Sinabi ng punong guro, sige, Director He, nagreklamo na sa akin si Chen Tianming. Kaya dapat mo na ngayong dalhin agad ang Omi na iyon sa aking opisina. Ah, mabuti. Pagkababa ng telepono, ngumiti ang principal, Wei Ming, kumanda ka, direktor, dadalhin niya kaagad si Omi. Ma'am. Tumanggo si Wei Ming, kinuha niya ang cellphone niya sa bulsa at nagpadala ng text message, viewer, I heard na sinamantala ka ni Omi, pumunta ka sa principal's office ngayon at ipapaalam ko sa iyo. Sa iyong sariling mga mata na ang taong nagsamantala sa iyo ay nakakakuha ng aral na nararapat para sa kanya. Huwag mo akong tanungin kung bakit ko ginagawa ito, dahil ikaw ay mahalaga sa akin. Sa klase ni Song Yuer, naiinip si Song Yuer sa pakikinig sa lesson, nang tumunog ang telepono, abala sa pag-alis nito, natuwa ang mukha niya, wow, may magandang iharap, hindi ko ito makaligtaan. Huwag mong asahan na sa wakas ay mabigyan ng leksyon ang Omi na iyon, ham, si Liu Yu itong patay na bodyguard na ito ay hindi ako tutulungang bugbugin si Omi, buti na lang ang aking tapat na manliligaw na si Wei Ming ay handang bugbugin si Omi para sa akin, mahusay. Agad na tumingkayad si Song Yuer at nadula sa klase habang ang mga mata ng guro ay masama, ngunit hindi nap. Ansin ni Liu Yu at nagsusulat siya ng tala sa kanyang mesa tungkol sa kanyang plano kung paano maging masamang bata ng paaralan, Kabanata 58. Tumiretso si Song Yuer sa opisina ng punong guro. Sa klase 32, nanunood ng drama si Omi nang pumasok ang direktor ng pagtuturo at tinawag si Tang palabas. Director, ano ang hinahanap mo sa akin? Naglakad si Omi sa corridor para magtanong. Hindi masyadong magaling ang teaching director at sinabing, Omi, pinaponte kita ng principal sa opisina niya, may itatanong siya sa iyo. Ano? Gusto rin ng principal na turuan ko siya ng martial arts. Hindi sinasadya ni Tang Zixen ang naisip. Ah, natigilan ang teaching director, hindi inaasahan na ganito ang iniisip ni Omi. Sabi ng teaching director sa kanyang puso, paanong kailanganin ng headmaster na turuan mo siya? Natural na may mas makapangyarihan kaysa sa iyo na magtuturo sa kanya ng martial arts. Hindi rin sinabi ng teaching director kay Omi na may magtuturo na sa kanya ang principal, sabi ng teaching director sa kanyang puso, fine. Let Omi misunderstood and go disgusted with the principal who usually so proud in front of me. Omi resolutely said, kahit siya ang principal, hindi ko siya tuturuan ng martial arts, director. Go tell him, let him die of it. Umiti ang direktor ng pagtuturo, Omi, mauna na tayo, mabuti pang sabihin mo sa kanya ng personal. Sige, tumanggo si Omi, pagkatapos ay personal siyang pumunta sa punong guro upang kausapin ito. Sumunod si Omi sa direktor ng pagtuturo sa principal's office. Katok-katok, pasok ka. Si Omi at ang direktor ng pagtuturo ay pumasok sa opisina ng principal. Naunang dumating si Song Yuer at nakaupo sa opisina habang naghihintay ng magandang palabas. Tiningnan ng punong guro si Omi at ang direktor ng pagtuturo, itinuro ang upuan na may napaka-culture na kilos. At sinabing, maupo ka.
Ngunit winagayway ni Omi ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi po, Panginoong Principal, hindi kita matuturoan ng martial arts, natigilan ang lahat, maliban sa Director of Instruction." Biglang natuwa ang punong guro, "Anong sabi mo?" "I'm sorry, Headmaster Sama, pero hindi kita tatanggapin bilang apprentice, kahit anong gawin mo para ilipat ako. Kung wala nang iba, babalik muna ako." "Stop!" Umungol ang punong guro, bakas sa mukha niya ang galit. Noon lamang sinabi ng direktor ng pagtuturo na may maling pagpapanggap, "Omi, ang principal ay ma." Iro nang magtuturo sa kanya ng martial arts na si Wei Ming, ang 10th ranggo na martial artist sa Bayon Middle School. Oh. Natigilan si Omi at tumingin kay Wei Ming na gumagawa ng tsaa sa kabilang dulo ng opisina, saka ngumiti. "So it's a misunderstanding, okay then." Nalungkot ang puso ng principal, ngunit kinuha siya ni Omi bilang kanyang disipulo. Napuno ng sama ng loob ang principal, "Ikaw si Omi, tama?" "Oo, ako si Omi." Tumango si Omi sabay ngiti ng hihihi. "Omi, ang sinabi mo lang ay nagalit ako sa narinig, alam mo ba? Pasensya na, akala ko hinahanap mo ako para mamalamos ng ay. Sang-alagad tulad ng direktor ng pagtuturo, ngunit ito pala ay isang hindi pagkakaunawaan." Bamantong hininga ang punong guro, "Omi, gusto kong tumanggap ka ng isang disipulo. Anong mga kwalifikasyon ay? Nang mayroon ka para kunin ako bilang isang disipulo, kahit si Wei Ming ay hindi naglakas loob na sabihin na kukunin niya ako bilang isang disipulo, bakit ka misunderstood?" Naramdaman ng punong guro na ibinababa ni Omi ang kanyang pagkatao. Sabi ni Omi, "Panginoong Principal, sabi ko hindi pagkakaintindihan, bakit ka magagalit?" "Omi, do you think this is a simple misunderstanding that can pass over? Alam mo ba na itong hindi pagkakaunawaan mo ay nagpababa sa pagkatao ko at dignidad at lahat ng iyon?" Inampas ng principal ang mesa. The director of teaching was busy advising, "Principal, huwag mo siyang pakisamahan ah. Casual lang siya magsalita." Sa sandaling ito, napakasaya ng puso ng direktor ng pagtuturo, na sadyang hinahayaan si Omi na kasuklaman ang principal, ito ay talagang isang matalinong pagpili. Lihim na sinabi ni Omi. "Itong principal na ito, kakasabi ko lang tungkol sa pagtanggap ng mga apprentice, at naramdaman niyang ninsalto ang kanyang pagkatao, ito ay malinaw na pumuwesto sa akin na masyadong mababa. Oras na para magkaroon ako ng ilang katapangan, kung hindi, ako ay magiging minamaliit lagi, it's not conducive to me doing a good job as a bodyguard, if it was me in the past, at the principal's level. There might not even be a chance for me to be a slave, it parang hindi ako pwedeng maging sobrang low-key, I have to make a move when I have to." Tumakad si Wei Mi. Nang mula sa lugar ng paggawa ng tsaa na walang pakialam sa mukha, marahil ay ipinanganak siya sa ganoong paraan. Tumingin si Omi kay Wei Ming at ngumiti, "Kuya Wei, hindi ko ine-expect na makikita kita dito. Mukhang maganda ang relasyon nyo ng headmaster." Napabuntong hininga si Wei Ming na may pang-aalipusta sa kanyang bibig, "Omi, nakita ko na ang iyong kawalang hiyaan, kahapon sinamantala mo si Yuer. Ngayon gusto mong samantalahin ang punong guro at sasabihin mo na ito ay isang hindi pagkakaunawaan, sa palagay ko ikaw, sinasadya mo naman." Tiningnan ni Omi ang Song Yuer na iyon, si Song Yuer ay nakasuot ng puting cowboy ngayon. Ang mga kurbe sa binti na iyon, ang kasarian ay talagang hindi matitiis, kung ang isang taong mahina ang pagkakaayos, ang isang sulyap dito ay magbubunga ng pagnanasa. Maliban sa syempre, si Omi. Natumingin kay Song Yuer at ngumiti, "Miss Song, hindi ko alam kung bakit ka nandito ulit." Napangiti si Song Yuer nang may pagmamalaki at sinabing, "Omi, malaki ang gulo mo at hindi mo pa alam. Mamaya tatawagan kitang Tia Song ng 3 beses na naglakas loob na samantalahin ako kahapon." Kumunat ang noo ni Omi at sinabing, "Hindi, kahapon tinawag mo akong tito. At ngayon gusto mong maging Tita Song, magkapare si Tito at Tita ah, baka may lihim kang pag-ibig sa akin." Natigilan si Song Yuer, hindi man lang inisip ang pirasong ito na pupunta, pagkatapos ay galit na galit, "Omi. Sinamantala mo na naman ako, na isang pare sa iyo, na lihim na umiibig sa iyo ah." Kumurap-kurap si Omi at ngumiti, "Class grass na ako ng senior 32, walang kahihiyan kung lihim akong mahalin ah." Yuyuyu, nagalit si Song Yuer kaya hindi siya makapagsalita. Si Chen Tianming, ang guro ng klase 32, ay bamaantong hininga, "Napakawalan Jia, nasaan ang aking K? Place 32 klase ng damo para maging iyong turn." Si Chen Tianming, bilang guro ng klase, syempre alam na si Liu Yang ng klase 32 ay isang school grass, si Omi sa ngayon ay talagang nagsabi na siya ay. Sang klase ng damo sa isang walang hiya na paraan, talagang walang kahihiyan. Tumingin si Omi kay Chen Tianming at sinabing, "Teacher Chen, dati akong class grass ng class 5, pero ngayong class 32 na ako. Natural na ako ang class grass ng class 32, may mali ba doon?"
Walang ekspresyon ang mukha ni Wei Ming at bumuka ang kanyang bibig habang sinabi niya, hindi mo man lang naiintindihan ang ibig sabihin ng Ban Cao. At may lakas ka pa ring magsabi na ikaw si Ban Cao. Si Song Yue ay abala rin sa pagtulong at sinabing, tama, si Ban Cao ang numero unong gwapong lalaki sa klase. Sabi ni Omi, ako po, napakawalan Jia. Sa gusto mo pa rin maging isang class grass, class 32's class grass ay si Liu Yang. Song Yue puhed. Sigaw ng principal, habang tinitignan niya si Omi, mas L. Along hindi siya nasisiyahan kay Wei Ming, Wei Ming, isa o dalawang taon mo na akong tinuturoan ng martial arts, tama ba? Tumango si Wei Ming, tama. Tumingin ang principal kay Omi at sinabing, Omi, wala akong gustong gawin. Pero sinamantala mo lang ako at may lakas ng loob na sabihin na tatanggapin mo ako bilang alagad mo, sige, hayaan mo akong matuto sa iyo. Nagulat si Wei Ming at ang iba pa. Gusto ng headmaster na personal na labanan si Omi. Ang punong guro ay tumingin sa direktor ng pagtuturo, umiling-iling at sinabing may masamang tingin pagkatapos ng dalawang taon na pag-aaral ng martial arts. Oras na para ipakita ang iyong mga kakayahan, kung hindi, ano ang silbi ng pag-aaral nito, Kabanata 59. Gaya ng inaasahan, malabo ang teaching director sa gilid, dalawang taon na siyang nagmamakaawa at walang nagtuturo sa kanya. Habang ang punong guro ay dalawang taon ang nag-aaral at naglakas loob na makipaglaban sa isang tao. Nag-aalalang sinabi ni Wei Ming, Headmaster, ito. Sabi ng principal, Wei Ming. Huwag kang mag-alala, naglakas loob ba si Omi na saktan ako, tsaka, dalawang taon na akong nag-aaral, hindi ako naniniwalang wala talagang pagkakataong manalo. Tumango lang si Wei Ming at sinabing, sige. Pagkatapos ay gamitin mo ang Wild Crane Combination Fist na itinuro ko sa iyo, itong Wild Crane Combination Fist, nasanay ka na sa isang tiyak na antas ng apoy, sa palaga. Why ko hindi ito ganap na walang pagkakataong manalo? Kahit na wala kang pagkakataong manalo, hindi naman problema ang pagharap sa 20 o 30 galaw. Lumaki ang kumpiyansa ng puso ng principal at ngumiti, huwag kang mag-alala. Hindi kita ipapahiya. Bahagyang ngumiti si Wei Ming pagkatapos ay tumingin kay Song Yue na parang nakakaantig ang kanyang sandali, sinabi sa kanya ng punong guro na hindi siya mawawala ng mukha. Ang kanyang imahe ay napataas ng mga salita ng punong guro. Sa kasamaang palad ay wala si Song Yue sa all concerned about him this, expecting but how Omi was beat. Tumingin si Omi sa principal. Talagang pinagpawisan siya dahil gusto niyang hominin ang sarili, natural na tutuperin ni Omi ang hiling ng principal. Tuwang-tuwang sinabi ni Song Yue, Headmaster, bugbugin mo siya ah. Pagalingin mo siya at tawagin mo akong Lola Song. Nakita ni Omi ang excited na tingin ni Song Yue at sinabing, Miss Song, hindi ko alam kung saan mo nakuha ang tiwala mo, pati ang matandang lalaki, ang punong guro. Kahit ang utu-uto mong bodyguard na iyon ay maaaring hindi ko kalabanan ah. Nagsalubong ng malalim ang mga kilay ng punong guro, hindi siya comfortable sa pag. Tawag ni Omi sa kanya na matandang lalaki, bagamat kung tutuusin, hindi naman talaga siya tinuturing na bata, mahigit 50 na siya, ngunit hindi maganda sa kanyang puso ang tawag na matanda. Toom! Ingen si Wei Ming sa galit na punong guro at galit na sinabi, Omi, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikitang nandito ako? Kahit na hindi ka talaga matalo ng principal, tatalunan pa rin kita. Tiningnan ni Omi si Wei Ming nang may paghamak at sinabing, Wei Ming, dapat wala kang magandang intensyon kapag kinuha mo ito kay Miss Song, gusto mong matulog kasama siya, ngunit sa kasamaang palad, hindi mag-agaw. Ay nang libo-libong gintong miss ng mga tao para makita ka. Nagdilim ang mukha ni Wei Ming. Sinabi ni Song Yue, Omi, hindi ka ba makapagsalita ng masama, anong tulog o walang tulog, hinahabol ako ni Wei Ming. Hinahabol. Ang gulo. Halatang sinusubukang matulog. Walang salitang habol sa mundo ni Omi. Diretso ang bibig ni Song Yue, galit, matulog ka na ate ah, paano ko hahayaang matulog si Wei Ming, inuulit ko, hinahabol niya ako. Ang paghabol sa resulta ay hindi pa rin makatulog. Natigilan si Omi, na mukhang hinamak ang pagkabalisa ni Wei Ming. Omi, ayaw na kitang makausap. Galit na galit si Song Yue. Sinabi ni Omi, Miss Song, ipinapayo ko sa iyo na si Wei Ming ay talagang walang magandang intensyon sa iyo, at ikaw ay may sapat na tanga para ipadala siya sa iyong pintuan. Ikinuyong ni Wei Ming ang kanyang mga kamao at galit na sinabi, Omi, paulit-ulit mong sinasamantala si Yue, ako, si Wei Ming, ang unang hindi pumayag. Huwag mo akong tanungin kung bakit ko ginagawa ito. Dahil mananalo ako, huwag hayaang mabuli siya ng sinuman, kasama ang liuyo na iyon. Natawa si Omi, Miss Song, tingnan mo, tinatamaan ka talaga ni Wei Ming at iyong bodyguard mo, si Liu Yu, I swear. Dapat gusto ka rin niyang matulog. Miss Song, tragic ka ngayon, you're naiwan sa bawat lalaking humipo sa iyo na gustong matulog sa iyo, at hindi mo pa rin alam ang tungkol dito, labis akong naantig at nakikiramay para sa iyo.
Oh, hindi mo sinasabi. Mangiyak-ngiyak na si Song Yuer sa galit. Sumigaw si Wei Ming, Omi, kung sinisiraan mo ulit ako Yuer, gagawin ko hindi ito magalang sa iyo. Natawa si Omi. Napuno ng pang-aalipusta ang mga mata at noong tanghali ay binugbog siya ng ikawalong ranggo na si Edward, itong si Wei Ming sa ikasampung ranggo, ayaw talaga siyang i-bully ni Omi. Pero may mga taong hindi kayang mang-bully kung ayaw nila. Ayaw din nito, Omi na maging low profile, ang low profile ay magpapahirap lang sa trabaho ng bodyguard niya. Sinabi ng principal, sige, Wei Ming, Song Yuer. Huwag kang maging irrational sa taong ito, naglalaro siya ng psychological warfare kaya nai-impluensyahan niya ang kanyang kalaban. Pinandilatan ni Wei Ming si Omi na hinahabol si Song Yuer. Ang isang romantikong relasyon ay nasira ng isang salita ng pagtulog ni Omi. Nagpose agad ang principal at sinabing, Omi, Tara, gawin muna. Si Chen Tianming ay abala sa pagsasabing, Omi, pagkatapos mong matalo. Mangyaring maging mabuti at bumalik sa iyong orihinal na klase, hindi ka welcome sa aking klase 32. Walang pakialam na tumingin si Omi kay Chen Tianming at ngumuso, hindi ako babalik. Maaari kang mamatay niyan. Napabuntong hininga si Chen Tianming at tumingin sa principal. Sinabi ni Wei Ming, Headmaster, gamitin ang Wild Crane Combination Fist. Mabuti. Ang pu. Nung guro ay agad na nag-post ng Wild Crane at inihanda ang sarili para sa pag-atake. Si Omi ay hindi nag-post sa anumang posisyon, sa kanyang lakas, isang casual na sipa ay sapat na upang manatili ang punong guro sa kama ng kalahating taon. Sumigaw ang punong guro, Omi, bantayan mo ang galaw. Wild Crane out sa plug. Ibinabaluktot ng punong guro ang kanyang mga palad na parang Wild Crane na mata. Esang ulo at mabangis na dinala ito kay Omi. Hindi man lang tumingin si Omi at bumunot na lang ng sipa. Naramdaman ng principal na may kumikislap na anino sa kanyang mga mata pagkatapos ay sinipa siya ng malaking paa sa mukha. Ah! Sigaw ng principal at umikot palabas ng opisina at lumipad palabas ng pinto. Malakas na bumagsak sa sahig ang principal. Ah! Headmaster! Nakita ni Wei Ming ang seat. Asyon at tumakbo palabas ng opisina sa takot, sinundo ang principal sa corridor. Matangos ang ilong ng punong guro. Ugh! Napabuntong hininga si Song Yuer, napaka-vulnerable ng principal at hindi nagulat total. Normal lang sa principal na hindi matalo si Omi pero hindi niya inaasahan na matatalo siya ng lubusan. Ang punong guro ay nagdusa ng sakit at tinulungan sa opisina, nakatingin sa non. Ganggalang direktor ng pagtuturo sa gilid, ang punong guro ay nakaramdam ng labis na kahihiyan, nais niyang ipakita ang kanyang mga kamay sa harap ng direktor ng pagtuturo at Chen Tianming, na nagkukon. Waring nagkukumpera at naghiwalay ng isang ilang dosenang galaw kay Omi, mas mabuti kung matalo niya si Omi. Pero hindi ko inaasahan na mapapaalis ako sa opisina, at nadisgrasya ang dati kong mukha. Pero, ang mas mabangis pa sa puso ng principal ay iyon. Talagang naglakas loob si Omi na saktan siya at hindi naawa sa kanya. Ang punong guro ay tumangala kay Omi at galit na sinabi, Omi, ako man lang ay isang punong guro. At hindi ka nagligtas ng anumang mukha upang ipatong sa akin ang ganoong kabigat na kamay. Sinabi ni Omi, Panginoong Punong Guro, kung hindi ako nagpakita ng anumang awa, patay ka na sana. Ikaw, ang Punong Guro ay lalong inis at naglakas loob na sabihin ang apat na salitang, isang buhay sa kanluran. Nakita ni Wei Ming na napaka-vulnerable ng Punong Guro at nahihiya rin siya. Ngunit ngayon lang niya personal na sinabi na kahit hindi niya mapanalunan ang laban, wala siyang problema sa pagharap sa 23 galaw. Bilang resulta, isang sipa. Sa halip na magpanggap na kalaban. Nawala ng mukha ang principal kaya nasabi na lang niya kay Wei Ming nang may hinanakit, Wei Ming, itong Wild Crane Combination Fist na itinuro mo sa akin ay mukhang hindi masyadong makapangyarihan ah, kabanata 6 na po. Nanlumo si Wei Ming nang marinig ang sinabi ng punong guro, at kasabay nito, mas lalo siyang nagalit kay Omi. Tumingin si Wei Ming kay Omi at sinabing nakapikit, Headmaster. Dahil nagdududa ka na ang Wild Crane Combination na itinuro ko sa iyo ay hindi maganda, kung gayon ay personal kong ipapakita sa iyo kung ito ay talagang hindi maganda o hindi. Si Song Yu, ay abala sa pagpalakpak ng kanyang mga kamay sa tuwa, oo, Wei Ming, mabilis mong ginamit ang boxing technique na itinuro mo sa headmaster at pinatumba si Omi, narinig ko na itong Wild Crane ko. Combination Fist mo ay second class martial, ang arte, oo. Hindi na kailangang sabihin, ang Wild Crane Combination Fist na itinuro ni Wei Ming ay tinanong ng punong guro, kailangan niyang gamitin ang Wild Crane Combination Fist sa kanyang mukha ngayon at bugbugin si Omi, tingnan ng headmaster kung ang Wild Crane Combination Fist na itinuro niya ay higit pa o hindi gaanong makapangyarihan. Hindi mo, alaga kung ito ay sa punong guro o kay Song Yuer, ipapakita ni Wei Ming sa kanila ang kapangyarihan ng Wild Crane Combination Fist ngayon kahit na ano paman. Naiiwang nakabuka ang bibig ni Omi.
Anong Wild Crane Combination Feast? Sa mata ni Omi, kung kailangan mong gumamit ng isang salita para ilarawan ito, basura, kung kailangan mong magdagdag ng pang-uri sa harap nito, napakabasura. Tumingin si Wei Ming kay Omi at kinagat ang kanyang mga ngipin, Omi, gawin mo. Si Wei Ming ay agad na gumawa ng perpektong pose at sa katunayan ang aksyon ay mas matalas kaysa sa punong guro. Sinabi ni Omi, huwag magatubiling hayaan ang mga kabayo na dumating. Si Song Yuer at ang iba pang mga idler ay napaatras ng ilang hakbang. Uminom ka, bangulong si Wei Ming. Ang isang segundo upang tandaan na bas. Ahin ng libro, Wild Crane Out of the Plug. Ginamit ni Wei Ming ang parehong hakbang na ginamit ng punong guro na naglalayong patunayan ito sa punong guro. Sa pagkakataong ito, hindi na nagmamadaling lumabas si Omi. At nang malapit nang maabot ng Wild Crane Fist ni Wei Ming ang kanyang mga mata, biglang kumilos si Omi at hinampas ang kanyang palad sa braso ni Wei Ming. Tatcha! Agad na na-dislocate ang braso ni Wei Ming. At kasabay nito, ikinaawit ni Omi ang kanang paa ni Wei Ming sa baluktot ng kanyang binti at ang tuhod ni Wei Ming ay bumagsak pasulong. Lumuhod si Wei Ming sa harap ni Omi. Sa harap ng mga mata ng lahat sa isang iglap. Ah, laking gulat ni Wei Ming na siya mismo ay hindi na namalayan kung paano siya napaluhod sa isang kisap mata dahil masyadong mabilis at masyadong malutong ang kuha ni Omi. Pagkatapos mag-react ni Wei Ming, nagalit siya at hindi na gumamit ng anumang Wild Crane Combination Fist, direktang inilabas ang kanyang pinakamalakas na hakbang para sugurin si Omi. Sa puntong ito, hindi na nag-aksaya si Omi ng oras sa kanya. Pinalayas ni Omi si Wei Ming sa kanyang opisina bago pa niya ito masumpungan. Bang! Tulad ng punong guro, lumipad si Wei Ming pat. Anggo sa koridor at bumagsak ng husto sa koridor na nagtapo ng alikabok sa sahig. Sa opisina, nagkaroon ng katahimikan, ang punong guro, si Song Yuer, ang direktor ng pagtuturo, si Chen Tianming, at silang apat ay tulala lahat. Na para bang hindi sila naniniwala sa lahat. Si Wei Ming ay isang napakasikat na Bayon High School, isang henyo na eksperto na nasa ikasampu sa martial arts, paano siya magiging vulnerable sa harap ni Omi. Sa koridor, si Wei Ming ay naupo mula sa sahig na gulong-gulo na nakasubsob lang sa mga tile sa sahig, ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa sakit at ang kanyang ilong ay kasing baluktot ng punong guro. Ang buong katawan ni Wei Ming ay mahinang nakasandal sa balkonahe ng koridor at sa sandaling ito ay nalilito siya. Paano ito? Imposible ito, si Omi na walang pangalan na junior. Kahit campus villain siya, hinding-hindi niya ako makakalaban, bakit ganito? Ako, si Wei Ming, natalo talaga ni Omi sa isang galaw, ito, imposible, bulong ni Wei Ming sa sarili. Lumabas si Omi ng opisina at nakita ang kawalan ng kakayahan ni Wei Ming na tanggapin ang katotohanan, kaya sinabi niya, Wei Ming, ikaw. Walang hindi katanggap-tanggap sa pagiging napaka-vulnerable sa aking mga kamay, dahil. Na kahit anong Edward na ikawalo sa martial arts sa Bayon High School, ay pinalo ko rin hanggang sa puntong hindi na siya makabangon. Ikaw ba ay isang ranggo, ikasampu, mas makapangyarihan pa kay Edward? Ano? Inaway ka rin ni Edward. Biglang tumangala si Wei Ming at tumingin kay Omi. Gulat ding tumingin kay Omi ang apat na principal sa harap ng opisina. Humuso si Omi, na kahit anong broken mountain palm na ginamit ni Edward, ha, muntik ko na siyang maparalisa sa isang suntok, hahaha. Tawa ng malakas si Omi. Nanginginig pa ang gulat na katawan ni Wei Ming kung sino si Edward. Mas kilala niya kaysa sa iba, ang Broken Mountain Palm ni Edward ay isang third grade martial art na nakipag-away sa kanya si Wei Ming at hindi talaga siya kalaban ni Edward. Sa hindi inaasahan, maging si Edward. Halos maparalisa sa isang suntok. Mapait na tumawa si Wei Ming, hahaha, hahaha. Puno ng panunuya ang boses, oo, kahit si Edward ay walang laban, ano si Wei Ming na nasa ikasampo, at ano siya? Salamat sa katutuhanan siya pa rin mayabang sa harap ni Omi, ngunit dahil dito, mas makapangyarihan si Omi kaysa kay Edward. Nang makita ng principal si Wei Ming na umiiyak at tumitawa, tinanong niya, Wei Ming, kumusta ka? Si Wei Ming ay walang katumbas na pagkadismaya na parabang hinayla siya pababa mula sa kanyang mataas na altar. Sabi ni Omi, Panginoong punong guro, kung wala nang iba, babalik muna ako. Pagkasabi nun ay naglakad na si Omi. Tinadyakan ni Song Yuer ang kanyang paa sa galit at sinabi sa pagkabigo, ang bastos na ito, hindi na niya natutunang mall. Ay ang kanyang leksyon sa pagkakataong ito. Nakita ni Wei Ming na si Song Yuer ay walang salita ng pagbati para sa kanya at naisip na si Song Yuer ay nabigo sa kanya, kaya siya ay abala sa pagtawag ng Yuer. Tumingin si Song Yuer kay Wei Ming at sinabing, masyado kang walang silbi, pangsampu ka pa sa paaralan, ni hindi mo kayang linisin ang isang Omi. Nanumpa si Wei Ming, Yuer, bigyan mo ako ng 10 taon. Siguradong malalampasan ko si Omi. Tumitig si Song Yuer, 10 years, thanks to you having the nerve to say it, I can't even wait 10 days.
Forget it, mukhang kailangan kong mag-higanti kay Omi. Sa bodyguard na iyon lang ako makakaasa ko. Napabuntong hininga si Song Yuer at tumalikod para maglakad palayo. Nakita ni Wei Ming ang likod ni Song Yuer, ang kanyang matikas na figure, sexing curve, walang kapantay. Halos hindi kumikislap. Gayunpaman, naramdaman niya na ang paghabol kay Song Yuer ay payat, at si Wei Ming ay napasigaw sa sakit. Sinabi ni Chen Tianming, Wei Ming, hindi mo kailangang mabaygo. May mga tao sa labas ng mundo ng mga tao, at may langit sa labas ng langit, kahit na si Omi ay mas makapangyarihan kaysa sa iyo, mayroong kasing daming tao na mas makapangyarihan kaysa kay Omi. At saka, hindi ko akalain na si Song Yuer ay kalahating makahulugan sa iyo, tingnan mo lang ang kanyang mga mata, siya ay masyadong maganda, ikaw, mas mabuting sumuko ka ng maaga. Napailing si Wei Ming at sinabing, hindi ako susuko. Bumaba si Omi sa building ng teacher's office, sakto namang nakita ko ang tatlong lalaki na naghihintay sa hagdan. Sabi ng isa sa mga kabataan, kuya yan, totoo. Nasa teacher office building talaga si Song Yuer, nakita ko mismo, pero hindi ko lang alam kung saang teacher's office siya nagpunta. Natigilan at nagulat si Omi, may humahadlang talaga kay Song Yuer dito. Agad na huminto si Omi upang tingnan kung sino ang sumusubok na gumawa ng isang bagay kay Song Yuer, kahit na si Omi ay walang pamilya o pagmamahal kay Song Yuer. Si Song Yuer ay hindi rin masamang tao. Ang batang lalaki na tinawag na brother yan ay nagtanong, nandyan ba ang bodyguard ni Song Yuer? Huwag kang mag-alala yan, hindi sumunod ang bodyguard na iyon mula kay Song Yuer. Kabanata 61 ang batang ito, na tinawag na kapatid na yan, ay may mga benda pa rin sa kanyang mga kamay at isang gasa sa kanyang mukha, at siya ay mukhang gulong-gulo. Nagtanong ang isa pang batang lalaki. Brother yan, bodyguard ba ni Song Yuer ang bumugbog sa iyo nang bigyan mo ng bulaklak si Song Yuer sa umaga? Ano ba, binugbog ka niya ng ganyan? Galit na sinabi ni kuya yan na iyon. Hindi ko alam kung sinaktan niya ako, hindi ko nakita kung sinapak niya ako noon pero sa tingin ko ay siya iyon. Kuya yan kaya parang hindi dapat mahina sa martial arts ang bodyguard na kinuha ni Song Yuer ah. Paano mo pa kukunin si Song Yuer in the future? Isa pa kawawa naman ang magandang mukha at kahangahangang katawan ni Song Yuer kung sasamantalahin ito ng ibang lalaki, kuya yan, hindi ka magagalit. Ilang taon mo na siyang hinahabol at hindi mo man lang naamoy ang amoy ni Song Yuer, umutot. F**CQ, sinong gustong maamoy ang mga umutot niya? Pasensya na po kuya yan, isang dulas ng dila. Narinig ni Omi ang usapan nila at alam na niya kung sino sila, ito pala ang lalaking nagbigay ng 99 na roses kay Song Yuer noong umaga, si Omi ang nagpalayas sa kanya. Sa oras na ito, ang kapatid na siyan ay naiinis, sa original gusto ko siyang habulin ayon sa mga patakaran, gumawa ng isang bagay na magpapakilos sa kanya, at pagkatapos ay gawin siyang sumunod sa akin ng kusa. Ngunit hindi ko inaasahan na si Song Yuer ay napakamahal, lagi na lang siyang minamaliit, tapos ngayon nag-hire na siya ng bodyguard, kaya mahihirapan akong mapalapit sa kanya in the future. Kuya yan, paano mo pa hahabulin si Song Yuer? Tanong ng isang nakababatang kapatid. Napabuntong hininga siyan, si Chase. Hindi na ako mag-abala sa paghabol sa kanya, kumuha si Song Yuer ng isang expert bodyguard. Hindi na ako makakalapit sa kanya sa hinaharap, nakapagdesisyon na akong magpalit, ang target ko, hindi lang naman siya ang magandang babae, bakit ko naman ipagtatabuyan ang sarili ko? Hindi ba mas maganda na maghanap ako ng mas madaling makuha? Nagtanong ang nakababatang kapatid na lalaki, kuya yan, sino ang mas madaling makitang kagandahan na sinasabi mo? Ang kagandahan ng ating paaralan ay hindi mas masama kaysa kay Song Yuer, at sino ang pinakamadaling mahawakan? Siyempre si Simren, isang pangkaraniwang bulaklak sa paaralan, ito ang makukuha mo sa pera, tiyak na ito ang pinakamadaling makuha. Tumango si brother yan na iyon, oo, si Simren iyon, gayunpaman, ang kanyang kagandahan at figure ay hindi mas mababa kay Song Yuer, kaya bakit ko hawakan ang matigas na tuod ni Song Yuer? Tumaas ang kilay ni Omi, naglakas loob siyang suntukin si Simren at nagbanta na papadali pa, ipapaalam ni Omi sa kanila kung mas madaling makuha si Simren. Sa sandaling iyon, isa, brother yan. Kung ayaw nating habulin si Song Yuer, bakit natin hinihintay si Song Yuer dito? Napabuntong hininga siyan, bagaman na pagpasyahan kung sundan si Simren, ngunit paanong hindi na? Ako makakabawi pagkatapos ng labis na pag-aaksaya ng enerhiya kay Song Yuer. Kaya, gagahasain ko siya, at pagkatapos ko kasama niya, masusundan ko si Simren ng payapa. Wow, kuya yan, kaya hinihint. Ay namin si Song Yuer dito dahil gagahasain mo siya at dapat kanina mo pa sinabi. Kuya yan, ang bodyguard na iyon na hindi sumunod kay Song Yuer ay isang magandang pagkakataon para gawin ito ah. Si, kuradong dadaan si Song Yuer dito mamaya at hindi gaanong matao ang building ng opisina ng mga guro, kaya kunin na natin siya na may isang set ng mga sako at agad na hinaila ang sasakyan, pagkatapos.
ay humanap ng lugar para ma-rape siya ng maayos. Mabangis na sinabi ni Kaoyan Song Yuer, hiniling mo. Isang nakababatang kapatid na lalaki ang nagtanong, brother Yan, pagkatapos mong halayin si Song Yuer. Maaari mo bang hayaan ang mga kapatid na magkaroon din ng kaunting kasiyahan? Ang katawan ni Song Yuer ay nagnanais sa akin tuwing nakikita ko ito. Bago pa makapagsalita si Kaoyan, bumab. Si Omi sa hagdanan at humarap sa tatlong campus thugs. Halatang nabigla ang tatlong bandido nang makitang sumulpot si Omi, akala nila walang tao. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Agad na tanong ng isa sa mga bamaulong estudyante kay Omi. Sabi ni Omi, estudyante ako ah, dumadaan dito. Nagyelo ang mukha ni Kaoyan habang pinindot niya, bigyan mo ako ng matapat na paliwanag, narinig mo ba ang sinabi natin? Tumango si Omi. Narinig mo iyon ah, gagahasain niyo si Song Yuer. Ano? Nagulat ang iilan ni Kaoyan, narinig talaga ng batang ito ang lahat at naglakas loob na sabihin ito nang hindi nagbabago ang mukha. Nagkatinginan si Kaoyan at ang ilan sa kanyang mga nakababatang kapatid, parang alam nilang lahat sa mata ng isa't isa na hindi siya kayang bitawan ni Omi. Ang isa sa mga nakababet. Ang kapatid na lalaki ni Kaoyan ay nagtanong na may panunuya, anak, narinig mo iyon, ngunit talagang naglakas loob kang sabihin ito ng direkta. Tumawa si Omi, diba sabi mo magtapat ka? Kaya magtatapat ako ah. Nagkatinginan sandali ang ilan sa mga nakababatang kapatid ni Kaoyan, isa sa kanila, kuya yan, hindi ba medyo tanga ang batang ito? Kung sasabihin mo sa kanya na maging tapat, talagang magiging tapat siya. Tinanong ng isang kabataan si Omi, anak, alam mo ba kung sino kami? Umiling si Omi, hindi ko alam. Ano, hindi mo man lang kilala kung sino kami. Tumaas ang kilay ng ilang kilay. Nainiisip na nakilala na sila ng batang ito, total naman, ang kanilang kasikatan ay walang gaanong hindi makakakilala sa kanila. Tumango si Omi, oo, sino kayo? F**k, ito ang kuya yan natin, isa. Sa limang pinakamasamang kabataan ng White Cloud High School, hindi mo nga siya kilala. Oh, so si kuya yan, isa sa limang pinakamabangis na kabataan. Tumango si Omi sa biglaang pagkaunawa. Sa sandaling iyon, iniutos ni Kaoyan Kanen. Huwag mo siyang kalokohan, narinig ng batang ito ang aming plano, hindi siya dapat paigang umalis. Kuya yan, anong gagawin mo sa kanya? Hindi mo naman siya papatayin, di ba? Wala naman kaming pinatay. Sumimangot si Kaoyan, sino ang nagsabing tumahimik? Kuya yan, kung hindi natin ito patahimikan, may mga saksi sa pag-rape mo kay Song Yuer. Natigilan si Kaoyan. Sinabi ko bang gagahasain ko si Song Yuer na nakapiring? Yan, wala ka bang balak na halayin si Song Yuer na nakatakip ang mukha mo? Pero kung walang maskara sa mukha, hindi ba malalaman ni Song Yuer na ginahasa mo siya? At pakakawalan ka ba ng pamilya ni Song Yuer, ang kawit? Malamig na ngumiti si Kaoyan, natatakot ako sa pamilya ni Song Yuer, alam mo ba yon? Ay po, so what if I know it's me? Mas mahina ba ang pamilya ko sa pamilya Song? Emph. Ang dalawang nakababatang kapatid na lalaki ay abala sa pagtataas ng kanilang mga hinlalaki, si brother Yan ay nangingibabaw, di nagahasa ang mga tao ng walang maskara. Karapat dapat na maging mahal nating campus na desperado na baliw na Diyos, baliw na. Isang pagsaway ni Kaoyan, sige, huwag kang mahaba-haba, itali mo ang batang ito at ihagis mo muna sa kotse. Baka bumaba si Song Yuer, huwag mo nang i-delay ang negosyo. Agad na itinali ng ilan sa mga lalaki ang mga kamay at paa ni Omi. Siyempre, kusa nilang hinayaan ni Omi na itali sila. At maaaring makalaya si Omi anumang oras. Inihagis si Omi sa trunk ng isang limousine, at sa isang kalabog, ang ball ay nakalock, kailangan ni Omi na ipahiya ang kanyang sarili. Mar! Ingbugbugin lang ni Omi ang mga tawag na iyon, ngunit gusto ni Omi na maghintay hanggang sa mahuli nila si Song Yu, or bago gumawa ng hakbang, kahit papaano ay pahirapan si Song Yuer bago magsalita ng anuman. Kaya hindi niya maaaring hayaang si Song Yuer ay lihim na iligtas ni Omi nang hindi nagdurusa. Oo nga, makalipas ang isang minuto o dalawa, bumukas muli ang ball, nakita lang ang bibig ni S. Ong Yor na nakabalot ng duct tape at nakatali ang kanyang mga kamay at paa, kabanata 62. Si Song Yuer ay patuloy na nahihirapan, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya magawa. Nang hilahin si Song Yuer sa pasukan ng trunk, nakita niya si Omi na nakayuko sa loob at natigilan, hindi inaasahan na mahuhuli rin si Omi. Pagkatapos pinalamanan din ng mga lalaking iyon si Song Yuer sa ball. Bagamat, medyo malaki at advanced ang trunk ng sasakyang ito, agad itong naging napakasikip matapos mapuno ang dalawang tao. Bang! Ang ball ay sinarado, at si Naomi at Song Yuer ay nahulog sa kadiliman. Ha! Los magkadikit ang mga katawan ni Naomi at Song Yuer, at ang mukha ni Omi ay nasa dibdib ni Song Yuer. Sa sandaling iyon, biglang yumandar ang sasakyan, at dahil sa pagkawalang galaw, ang mukha ni Om.
ay bumagsak sa malambot na dibdib ni Song Yuer. Noo, parang may naramdaman si Song Yuer at sumigaw ng ilang beses sa mahinang boses. Walang magawa si Omi sa kanyang puso, gusto niyang samaan. Alahin ang pagkakataong turuan ang mga taong ito na naglakas loob na patulan si Simren ng leksyon, at hindi sinasadyang nailigtas din si Song Yuer, ngunit hindi niya inaasahan na may pasok siya sa ball. At ngayon ay hindi niya sinasadyang nakain ang mukha ni Song Yuer ng tofu. Hindi. Nipotikip ang bibig ni Song Yuer, may gustong sabihin ngunit hindi niya magawa, pilit na iniiwasan ang mukha ni Omi, ngunit napakalaki ng ball. Si Song Yuer ay desperadong tumama sa tuktok ng puno ng kahoy gamit ang kanyang ulo, ngunit sa kasamaang palad, ang lahat ay walang kabuluhan, pabayaan kung naririnig ito ng mga tao sa sabungan o hindi. At kahit na ginawa nila, imposibleng bigyang pansin ito. Babagsak na si Song Yuer, ang ilong ni Omi ay ganap na malapit sa kanyang dibdib. Sa sandaling bumilis ang sasakyan. Ang mukha ni Omi ay sasampalin sa kanyang dibdib kung ang sasakyan ay bumagal, siya ay tumama sa mukha ni Omi. Hindi nakaimik si Omi, gusto na rin niyang lumayo, ngunit napakaliit ng ball at walang lugar na magagalaw nito. Maliban na lang kung kumalas si Omi sa sarili niya ngayon at hinaypan ang takip ng ball ng isang suntok. Ngunit ayaw ni Omi na gawin iyon sa ngayon, gusto ng mga taong iyon na halayin si Song Yuer. Binalak ni Omi na maghintay hanggang sa sila ay gagawa ng kanilang hakbang, at bigyan din si Song Yuer ng kaunting pagkakasala. Gayunpaman, hindi nagtagal ay huminto ang sasakyan. Bumukas ang ball. Naunang hinayla palabas si Omi, sinundan ni Song Yuer. Tinitigan ng husto ni Song Yuer si Omi, nakakainin lang ng lahat ng tofu niya kahit hindi nagtagal. Hindi pay. Nansin ni Omi ang galit na tingin ni Song Yuer, ngunit tumingin sa paligid. Nang matuklasan na ito ay isang construction site na hindi kalayuan sa paaralan, nakita ni Omi ang maraming ganoong mga site sa TV. Sa sandaling iyon, nagtanong ang isa sa mga nakababatang kapatid ni Kao Yan, brother Yan, ligtas ba dito? Huwag kang mag-alala, construction site ito ng kumpanya ko, nagkataon na sarado ito ng ilang araw. Walang mangiistorbo sa akin, hahaha. Tumawa si Kao Yan saka tumingin kay Song Yuer na may masamang tingin habang kung malapit na siyang maglaway ng makitang masasarap na pagkain. Tumingin si Song Yuer kay Kao Yan ng may takot at nagpumiglas ng husto. Sinabi ni Kao Yan, Song Yuer, 2 taon na kitang hinahabol, araw-araw akong nagpapadala sa iyo ng mga bulaklak, ngunit hindi mo ako tinitingnan ng maayos. Ngayon ay kumuha ka pa ng bodyguard na pinilit mo ako, ngayon gagahasain kita dito, tingnan ko kung ano ang magagawa mo. Noo, natakot si Song Yuer sa ngiyaw. Hahaha, Song Yuer. Sumigaw ka hanggat gusto mo, walang papansin sa iyo kahit isigaw mo ang iyong lalamunan, mas malakas kang sumigaw, mas magiging masaya ako. Tumawa ng malakas si Kao Yan pag. Katapos hinubad ang kanyang sando at dahan-daang lumakad papunta kay Song Yuer. Sa oras na ito, itinuro ng isa sa maliliit na kapatid ni Kao Yan si Tang Zi ang ministro ay nagtanong, Brother Yan, paano ang batang ito? Gusto mo bang narito siya upang panoorin kang nagtatrabaho? Tumingin si Kao Yan kay Omi at mumisi patumbahin ang batang ito. Oo, hindi na pinansin ni Kao Yan si Omi at ang kon. Ang mga kamay ay nagmamadaling pinuntahan ang kanyang sinturon. Ang mga tauhan ni Kao Yan ay nakapulot ng laryo at binasag ito kay Omi. Sa pagkakataong iyon, agad na nawala ng malay si Omi. Akita ito ng isa pang maliit na kapatid at agad na sumugod kay Omi. Napakurap-kurap si Omi at sinampal din siya ng walang malay. Ang pantalo ni Kao Yan ay nabuksan at tatanggalin na sana ang kay. Anyang pantalon nang sumigaw si Song Yuer habang nakapikit. Habulin na sana ni Kao Yan ang kanyang pantalon nang biglang may humawak sa kanyang leeg at binuhat siya. Sino? Napaangat si Kao Yan sa hangin. Nanginginig ang mga braso at binti, hindi makabalik, hindi makita kung sino ang bumubuhat sa kanya. Boses ni Omi sa likuran niya, ako nga. Nagalit si Kao Yan, ikaw pala, bitawan mo ako. Bitiwan mo. Sinadya kitang itali. Naghihintay lang sa sandaling ito, paano mo gustong bitawan kita? Si Kao Yan ay parang pagong hinawakan sa leeg at itinaas sa ere, galit na ang puso niya, isan. Jihakbang na lang niya para bigyan si Song Yuer niyan, he. Sumigaw si Kao Yan, kanen, Chao Wei, ano ang ginagawa mo, huwag kang lalapit at patumbahin ang batang ito. Sabi ni Omi, ang tanga mo, na-knockout na sila sa akin. Sige sumigaw ka, walang papansin sa'yo kahit masira ang lalamunan mo. Galit na galit si Kao Yan, hindi ba iyon ang sinabi niya kay Song Yuer? Grass UF**, let go of me. Namula si Kao Yan at sumigaw. Habang nakataas sa ere na parang palaka, ito ay talagang hindi kanais-nais. Binuksan ni Song Yuer ang kanyang mga mata, nakita si Omi na nakatayo sa likod ni Kao Yan, kinurot ang leeg ni Kao Yan.
Itinaas siya si Song Yuer sa wakas ay napahinga ng maluwag, naisip ko lang na sa pagkakataong ito ay talagang gagahasain ni Kao Yan. Sabi ni Omi, masungit kang tao, hindi ka man lang marunong magsisi. Parang hindi ka basta-basta maiiwasan. Tumingin si Omi sa paligid, kumuha ng lubad at itinali ang mga kamay ni Kao Yan sa likod niya, IF**CQ, I'm not done with you. Ang mga kamay ni Kao Yan ay nakatali pabalik, hindi makawala, galit na nagmura siya. Itinali ni Omi ang lahat ng kamay at paa ng maliliit na kapatid ni Kao Yan. Pagkatapos ay itinali muli ang mga ito sa isang bola at itinali ang mga ito sa mga konkretong haligi ng lugar ng pagtatayo. Malapit nang sumabog ang mga baga ni Kao Yan, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, siya ay ninsalto ng husto. Napuno ng dugo ang mga mata ni Kao Yan at sumigaw siya, ikaw ba, alam mo ba kung sino ako? Kung hindi mo ako binitawan, tatapusin kita. Hindi ito pinansin ni Omi, ang kanyang bibig ay yang ng disdain. Ako ay isang masamang binata mula sa Bayon High School, kung maglakas loob kang igapos ako, hindi kita bibitawan. Sumirit si Kao Yan. Pinalakpakan ni Omi ang kanyang mga kamay, si Kao Yan at ang ilan sa kanyang maliliit na kapatid na lalaki ay itinali ng matibay sa sementadong haligi ni Omi. Umiti si Omi, Kao Yan, hindi mo pa siguro alam kung sino ako, di ba? Wala akong pakialam kung sino ka. Kung hindi mo ako bibitawan, tatterin ko ang buong pamilya mo hanggang sa mamatay. Bamantong hininga si Kao Yan, kabanata 63. Umiti si Omi, Kao Yan, tandaan mo, Omi ang pangalan ko. Natigilan si Kao Yan. Medyo pamilyar ang pangalang Omi. Sa sumunod na segundo, naalala ni Kao Yan, noong tanghali ay narinig niya mula sa kanyang mga nasasakupan na mayroong pang-anim na bisyo na bata sa Bayon High School. Na tinatawag na Omi. Omi, ikaw pala, bakit mo sinira ang magandang kapalaran ko? Galit na tanong ni Kao Yan. Sinisira ang iyong magandang kapalaran. Sa tingin mo ay gumagawa ka ng isang magandang bagay. Walang imak na tanong ni Omi. Galit na sinabi ni Kao Yan, Omi, lahat tayo ay kontrabida sa campus at itinuturing ng mga kapantay, ikaw. Mga kaybarkada, sino ang kasama mo sa paglalakbay? Natuwa si Omi. Hindi ba't ikaw ang Omi na malawak na itinuturing na ika-anim na pinakamasamang binata sa campus? Hindi ito itinanggi ni Omi, na tumango, oo, ako ang pang-anim na hindi gaanong kasamaan na kinikilala ng lahat. Dahil ako, kung gayon lahat tayo ay masasamang kaunti, lahat tayo ay pare-pareho, ano ang nagpapanggap ka na napakaranggal ngayon, kahit na ang aking ginagawa ay hindi mabuti. Ngunit sa tingin mo ang iyong ginagawa ay mabuti. Don't kalimutan ang iyong pagkatao bilang isang masamang kabataan, tayong mga masasamang kabataan ay hindi kailanman gumagawa ng mabuti. Sana ay alam mo ang iyong pagkatao, huwag mong sirain ang reputasyon ng masamang kabataan ng ating Bayon High School. Sabi ni Kao Yan habang nakapikit ang mga ngipin. I sweat. Omi wiped a cold sweat. An evil youngster still have a reputation. Doing good will tarnish the reputation of the lesser evil. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro nagpatuloy si Kao Yan, Omi, binitawan mo ako ngayon. Alam kong gusto mo ring tamaan si Song Yor. Dahil lahat tayo ay masasamang kabataan, ako, si Kao Yan, ay maipapangako ko sa iyo na kapag tapos na ako sa aking kasiyahan, ang pangalawa ay para sa iyo. Paano ito? Tumingin si Omi kay Song Yuer at nagkunwaring nag-iisip. Kinilig si Song Yuer na makitang nag-iisip nga si Omi, naalala lang ni Song Yuer na campus villain din pala si Omi Nagsimulang magpumiglas muli si Song Yuer. Umakyat si Omi at pinunit ang tape sa bibig ni Song Yuer. Si Song Yuer ay abala sa pagsigaw, tulong-tulong. Umungol si Kao Yan, Song Yuer. Huwag kang tumahimik, construction site ito, walang silbi ang pagsigaw mo ng iyong lalamunan. Sigaw ni Song Yuer. Sinabi ni Kao Yan kay Omi, Omi, ano sa tingin mo ang mungkahi na ginawa ko? Lahat tayo ay masama, at lahat tayo ay itinuturing na pamilya, kaya kung mayroon akong mabuti, kapatid, syempre payag akong ibahagi ito sa iyo. Itong balon. Tumingin si Omi. Kay Song Yuer na may mainit na ngiti at sinabing, kaya ko na ngayong ganap na masiyahan sa Song Yuer mag-isa, bakit ko ito ibabahagi sa iyo? Sumabog sa galit ang puso ni Kao Yan. Napasigaw si Song Yuer sa takot, Omi. Kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi ka pakakawala ng bodyguard kong si Liu Yu. Nag-squat si Omi sa harap ni Song Yuer, hinaplos ng kamay niya ang mukha ni Song Yuer, ngumiti, itong mukha. Perfect talaga ang growth to enjoy such a great beauty, kahit patayin ka ng bodyguard mo, sulit, ito, Song Yuer, hindi mo ba iniisip? Mas gugustuhin kong mamatay sa ilalim ng mga bulaklak at maging isang multo. Omi, ang lakas ng loob mo, sabi ni Omi, kinikilala ako bilang kontrabida sa campus ng school, ano pa ba sa tingin mo ang hindi ko dare? Hahaha, nanginginig si Song Yuer, oo.
Kontrabida sa campus si Omi, ano pa ba ang hindi niya mapangahas na gawin? Nabalitaan kung nasa ladies room siya, sinusubukang dungisan si Liana, lahat ay nangangahas na dungisan si Liana, hindi ba siya mangangahas? Umungol si Kauyan, Omi, balak mo ba talagang mag-enjoy mag-isa? Tang Dynasty, 618 hanggang 907, tumingin ang ministro kay Kauyan at ngumiti, o ano sa palagay mo? Damn you, no matter what, evil siyao pa rin ako. Hindi ka man lang nagpapakita ng awa, huwag mo akong piliting magreklamo laban sa iyo sa Evil Siyao Committee, pagbabante ni Kauyan. Vicious Minority Committee. Natigilan si Omi. May committee for evil pa. Naguguluhang tanong ni Omi. Omi, ngayon ka lang na-promote sa Evil Siyao, hindi nakakagulat na hindi mo alam ang tungkol dito, hindi tayo unconnected sa isa't isa. Mayroon tayong organisasyon na kabilang sa Evil Siyao na tinatawag na Evil Siyao Committee. Dahil naging evil major ka, natural na miyembro ka ng komite kung maglakas loob kang gumawa. Nang anumang bagay para sirain ang reputasyon ng evil major, hindi ka pababayaan ng presidente at vice-presidente ng komite, at lahat sa komite ay hindi ka bibitawan. Omi found it refreshing, this world is really full of wonders. The Evil Siyao has actually set up a committee also. Kung gayon, maaari ko bang tanungin kung sino ang chairman at sino ang vice-chairman? Sinabi ni Kauyan, ang chairman ay natural na ang No. Isang evil teenager ng Bayon High School, Fang Hong, at ang vice chairman ay ang number 2 evil teenager ng Bayon High School, Exi Linyo, ay, gayon din sina Roger at Jin Hu, lahat ay miyembro ng Evil Youth Committee. At natural na kabilang ka sa isa sa mga miyembro ng Evil Youth Committee ngayon. Omi, ipinapayo ko sa iyo na huwag gumawa ng anumang katangahan upang sirain ang pagkakasundo ng komite. Kung hindi, gagawin mo tiyak na sama-samang hinahabol ng iba pang miyembro. Hahaha, tumawa ng malakas si Omi. Sabi ni Omi, Kauyan, mabuti pang tumigil ka na sa pag-aaksaya ng hininga mo, hindi na kita pakakawalan. Mabubuli ka dito, sa tuwing may darating para iligtas ka, makakaalis ka. Diba sabi mo na shutdown itong construction site tapos may hahanap sa'yo palagi kapag nagsimula na ang trabaho. Nagpanik si Kauyan, Omi, huwag kang masyadong lumayo, kung gusto mo si Song Yuer, kunin mo na lang, hahayaan ko na lang, anyway, may bago na akong target. Bang! Sinuntok ni Omi ang tiyan ni Kauyan. At agad na lumabas ang dugo sa sulok ng bibig ni Kauyan. Nagbabala si Omi, Kauyan, makinig ka sa akin, tinatali kita ngayon, hindi para kay Song Yuer, kundi para kay Simren, kung maglakas loob kang hawakan siya. Babaliin ko ang iyong mga buto. Ah, biglang natauhan si Kauyan kaya ginagawa ito ni Omi para kay Simren, nagustuhan din ba ni Omi si Simren? Naglakad si Omi patungo kay Song Yuer. Nakita ni Song Yuer si Omi na papalapit sa kanya, sa pag-aakalang sisimulan na siya ni Omi, sumigaw siya, Omi, huwag kang lalapit, kung maglakas loob kang hawakan ako, kakaga. Tin ko ang dila ko at papatayin ko ang sarili ko. Humuso si Omi, iligtas mo ang iyong hininga, at kagatin mo ang iyong dila para magpakamatay. Patuloy ang pag-iyak ni Song Yuer, Omi, dinungisan mo ako. Hindi maganda para sa iyo kahit kaunti, ipinapayo ko sa iyo na huminto ka kaagad. Nag-squat si Omi sa harap ni Song Yuer. Ah, si Song Yuer ay gumalaw sa takot, sumisigaw ng mga pagbabanta, Omi. Kung maglakas loob kang dungisan ako, papatayin ka ng aking lolo. Inilibot ni Omi ang kanyang mga mata at hinawakan ang kanyang kamay kay Song Yuer. Omi, kung dinungisan mo ako, hindi kita bibitawan kahit multo ako. Omi trailed off. Halika, Song Yuer, hindi interesado si Ben sa iyo, hindi ako si Wei Ming, sa tingin mo ba lahat ng tao ay gustong matulog sa iyo? Masyado kang narcissistic. Wala pa akong nakitang kahit sino, napaka-narcissistic, at ang aking nakatatandang kapatid na babae, ang pinakamagandang babae sa buong mundo, ay hindi kasing narcissistic mo. Pagkasabi nito, inabot ng kamay ni Omi ang lubad na tinali ni Song Yuer at kinalas ito. Ugh! Natigilan si Song Yuer, akala niya ay sisimulan na siya ni Omi, ngunit hindi niya inaasahan na aabot ang kamay ni Omi para kumalas sa tali para sa kanya. Kabanata 64. Kinalas ni Omi ang lahat ng mga lubad ni Song Yuer. Hindi makapaniwalang tumayo si Song Yuer. Omi, pinakawalan mo ba talaga ako? Maingat na tanong ni Song Yuer. O ano, sigurado ka bang hindi ka magsisisi? Huling tanong ni Song Yuer. Binigyan ni Omi ng blankong tingin si Song Yuer, hindi man lang nag-abalang magsabi pa sa kanya, at tumalik. Out na para maglakad palabas ng construction site. Hoy, Omi, anong ibig mong sabihin? Hindi na siya pinansin ni Omi, inilapat ang kanyang light power at umalis sa construction site nang hindi nagtagal. Hinawakan ni Song Yuer ang kanyang ulo at umungol, itong Omi, napakagandang pagkakataon para hindi ako halayin, ano ang ibig niyang sabihin, minamaliit ako. Hindi ako naniniwala, gusto ni Miss Ben na magkaroon ng pigira at tingnan.
What boy would not like it? I'm sure natatakot siya na baka mahanap siya ng bodyguard ko pagkatapos, at mas takot na patayin siya ng lolo ko, kaya lang hindi siya naglakas loob na halayin talaga ako, emph. Tumakbo pa siya, ang bilis lang makalayo ngayon, siguro sobrang lakas ng tukso ko, natatakot siya na baka hindi siya kumapit at makawala, para hindi magkamali at magsisi. Hinawakan siya ni Song Yuer, magandang mukha, agad na nanambalik ang kanyang kumpiyansa. Kung narinig ni Omi ang mga salita ni Song Yuer, tiyak na magagalit siya na pinahintulutan niya ito. Ngunit talagang naghinala na hindi siya nang ahas na halayin siya dahil sa takot sa gulo. Sa huli, hindi siya nag-abalang magbayad pansin sa kanya at inilapat ang kanyang magaan na kakayahan upang lumayo. At naghinala na natatakot siya na hindi niya ito mahawakan kaya mabilis siyang nadulas. Iyong kapatid, hindi pa ako nakakita ng ganoong narcissist. Tumingin si Tang Zihou sa parking lot na wala ang Beetle sedan ni Liana. At siyam sa bawat sampo, si Liana ay naglayas mag-isa. Tumawag pa rin si Omi para kumpirmahin kung si Liana mismo ang unang bumalik, isang tawag, ito talaga. Kinai Lang. Ni Omi na sumakay ng bus papunta sa kapitbahayan ng Song Tao, kung gayon, pumunta muna tayo sa kapitbahayan ng Song Tao at itaboy ang BMW na iyon. Makalipas ang 40 minuto, sa wakas ay dumating si Omi sa distrito ng Song Tao. Sa sandaling ito, sa Song Tao District, ang tahanan ni Omi. Ang mga katulong na sina Jane at John ay natulala sa pagkabagot sa 100 iba't ibang paraan. John. Hin. Di na tayo kailangan ni Young Master na pagsilbihan siya ngayon, ano ang dapat nating gawin? Dito pa rin tayong dalawa at wala tayong pera, paano tayo mabubuhay? John Huff, matagal ko nang sinabi sa iyo na tumakas kami pero hindi ka. Ngayong umalis na ang Young Master sa kanyang sarili, kaming dalawang katulong ay nandito na walang magawa. Ngayon wala akong pera, at wala ka ring pera, hindi kaya ni Young Master ang mga pagkain natin. Kailangan ba nating lumabas at kumita ng sarili nating mga katulong? Sinabi ni Jin, kami ay lumaki sa pamilyang Tang, at kung talagang gusto naming lumabas sa lipunan, hindi kami mabubuhay. Day in the future, saka tayo yumaman ah. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto. Binuksan ni Jin ang pinto at nakita si Omi na nakatayo sa labas ng pinto. Young Master, bumalik ka na. Tuwang-tuwa si Jin nang makita si Omi. Pumasok si Omi sa loob ng bahay at nakita niyang medyo maayos na ito, mukhang hindi na naglakas loob na kumilos ng ganoon ang dalawang maid. Umiti si Omi, not bad. Alaga ng mabuti ang bahay ko. Tanong ni John, Young Master, bakit bigla kang bumalik, hindi mo naman bodyguard. Pinandilatan ni Omi si John at bamaantong hininga, naubos ko na lahat ng pera ko. Hindi ako bodyguard at sinusuportahan mo ako. Oh, Young Master, tapos ikaw may utos ka bang bumalik ngayon? Iniunat ni Omi ang kanyang kamay at sinabing, John, ibigay mo sa akin ang susi ng aking sasakyan. Mapait ang mukha ni John, masunurin kinuha ang susi ng BMW kay Omi, ngayon kahit ang huling sasakyan ay binawi, paano siya mabubuhay sa hinaharap? Kinuha ni Omi ang susi ng kotse sa puso niya. Magkakaroon na siya ng sariling sasakyan in the future. Ang bilin ni Omi, kayong dalawa, tingnan ninyo akong mabuti ang bahay, sige, alis muna ako. Tumalikod si Omi at umalis, sumigaw si Jin, Young Master. Tumalikod si Omi at sinabing, para saan pa ba? Mukhang naagrabyado si Little Ring, Young Master, mga lingkod mo kami ah, paano kung ilayo mo ako, pagsilbihan kita? Panipi, hindi ko kailangan na pagsilbihan mo ako, tingnan mo lang akong mabuti sa bahay. Lumabas si Omi ng bahay. Young Master, huling sigaw ni Little Ring. Ano nga ulit? Kami, wala kaming pera pang kain. Ang ilang daang piraso lang nila noong Sabado ay kinalas ni Omi, hindi rin sila nagtatrabaho, umaasa sila sa perang ibinigay ng dating Omi na iyon, nanay na umupo sa mesa, at ngayon ang natitirang pera ay binawi na ni Omi. At ngayon ay nakararanas na sila ng gutom. Natigilan si Omi, walang pera para kumain. Sinabi ni John, Young Master, isang araw na akong hindi kumakain ng kahit ano. Pagkasabi noon, kumukulo ang tiyan ni John. Kaya parang hindi siya nagsisinungaling. Kumakalam din ang tiyan ni Jin. Walang imak si Omi, may mga braso at binti kayo, hindi ba kayo mismo ang maghahanap ng makakain? Kailangan ko bang kumita ng pera para mapakain kayo? Sino ngayon ang Young Master? Sinabi ni Jin, Young Master, lumaki kami sa isang pamilyang Tang na walang kakayahan para kumita, at gusto. Kung lumabas at magtrabaho bilang waiter sa umaga, ngunit kailangan naming magtrabaho ng isang buwan para mabayaran. Ngunit after a month, gutom na tayong lahat. Young Master, ilayo mo na kami, dapat. Malaking mayamang pamilya ang lugar na pinagtatrabahuhan mo bilang bodyguard, kaya rin natin silang magtrabaho, pagkain at tirahan lang ang kailangan natin, at the same time, kaya rin natin pagsilbihan kita, Young Master ah. Nag-alinlangan si Omi nang makitang medyo nakakaawa ang dalawang maid.
Ngayon, bukod kay Liana, isa lang ang Wuma sa pamilyang Liu, at si Wuma, pagkatapos ng lahat, ay isang matandang babae. Kaya napakalaki ng bilya na tiyak na hindi siya maaaring maging abala. Hindi imposibleng dalhin doon sina John at Jean at bigyan sila ng libreng paggawa. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Omi. At si Liu Chenming ang tumatawag. "Hello, boss." Abala si Omi sa pagkuha nito. "Nako, Omi, huwag kang masyadong magalang, tawagin mo akong Uncle Willow." "Tito Willow, ano ang hinahanap mo sa akin, sabihin mo sa akin." Sinabi ni Liu Chenming, "Omi, pasensya na, ngayon ko lang nalaman kay Wuma na si Xiangger ay nagmaneho ng mag-isa at hindi ka nahinintay, pasensya na talaga, narinig ko na hindi ka pa bumalik ka pa." "Diba?" Umiti si Omi, "Oo, hindi pa ako bumabalik." "Omi, pasensya na sa ugali ni Xiangger, napaka-inconsiderate niya, hindi ka man lang niya hinintay after school. Napag-alitan ko na siya ng husto." "Tito Liu, ayos lang, hindi niya kasalanan." "Omi, nasaan ka ngayon?" "Nasa sarili kong bahay." "Totoong sabi ni Omi." "Ano? Umuwi ka na sa sarili mong bahay, Omi? Galit ka ba na ayaw mo nang maging bodyguard ni Xiangger?" Gulat na tanong ni Willow Chen, Kabanata 65. "Tito Liu, mali ang pagkakaintindi mo, uuwi ako para kumuha ng sarili kong sasakyan." "Siya nga pala, Uncle Willow. Sa tingin ko medyo nakakapagod para kay Wuma na mag-isa na mag-manage ng ganoon kalaking bilya sa bahay mo, paano kung magdadala ako, you two free laborers over?" "Yung dala, wang katulong na sumunod sa akin mula sa pamilya noon, hindi mo na kailangang bayaran, bahala na lang sa pagkain." Napangiti si Liu Chenming, medyo pagod na si Wuma, hiniling ko rin sa kanya na kumuha ng ilang yaya noon. Pero hindi niya ginawa. Pagkatapos ay kakatin mo, lahat ito ay maliliit na bagay, magagawa mo na ang iyong sarili, mga desisyon sa maliliit na bagay tulad nito mula ngayon, nang hindi ako tinatanong. "Okay, babalik ako mamaya. Good work, tapos busy ka, hindi na ako babalik hanggang ilang araw." "Mabuti." Pagkababa ng telepono, tumingin si Omi, "Bilangin ninyong dalawa ang swerte, mapagbigay na tao ang amo ko." "Sige, mag-impake ka na ng mga gamit mo, samahan mo ako kaagad." "Salamat young master." Tuwang-tuwang tumalon si Jean at hinalikan si Omi. Mabilis ang mga mata ni Omi. Hinarang ng dalawang daliri ang kanyang mukha at hinalikan ng mga labi ni Jean ang mga daliri ni Omi, hindi siya hinayaang makawala dito. Agad namang nag-impake ng mga gamit sina Jean at John. Makalipas ang 20 minuto, pinaandar ni Omi ang kanyang BMW at dahan-dahan ang nagmaneho palabas ng distrito ng Song Tao, si Jean at John ay nakaupo sa likurang upuan, excited. Tandaan ang website ni Xia. Online. Makalipas ang 50 minuto, pinaandar ni Omi ang BMW sa bahay ni Liu Chenming. Nakatayo na si Wuma sa pintuan, tinawagan ni Liu Chenming si Wuma kaya alam na niya na may dinala si Omi na 2 maid. "Ginoo, Tang, bumalik ka na, itong 2 ay dapat ang mga maid na dinala mo." Umiti si Wuma Ria. "Wuma, no need to be polite in the future, just use them." Sagot din ni Omi, "Kayong 2. Magtrabaho na kayo dito mula ngayon, maging mas matulungin, kung hindi, hindi ko kayo mapoprotektahan, ako bodyguard lang ng kung sino." "Young master, huwag kang mag-alala, kami ay mga profesional." Sabi ni John. Napangiti si Wuma, "Mister Tang, handa na ang pagkain, pwede na kayong maghapunan muna, good." Hinawakan ni Omi ang tiyan, gutom na siya, at tumangala sa kwarto ni Miss, bukas ang ilaw ng kwarto. Sinabi ni Wuma, "Kumain na si Miss at ginagawa ang kanyang takdang aralin sa kanyang silid, Mister." Pinagalitan lang ni Liu si Miss sa telepono, sa oras na dapat ay nasa mababang mood si Miss. "Hayaan mo siyang manahimik." Mabilis na tinapos ni Omi ang kanyang pagkain at saka umakyat, kumatok sa pinto nang dumaan siya sa pintuan ng silid ni Liana. "Don't bother me." Ang boses ni Liana ang lumabas mula sa loob. Si Liana ay nakahiga sa kanyang kama na may luha sa kanyang mukha, siya ay napag-alitan lamang ni Liu Chen, at si Liana ay nakaramdam ng labis na kapigatian. Sa sandaling iyon, binuksan ni Omi ang pinto at pumasok. "Ikaw, paano ka nakapasok dito?" Nang tumangala si Liana, hindi makapaniwalang tumingin kay Omi, nilock niya ang pinto, at agad na pumasok si Omi. Sinabi ni Omi, "Miss, natakot ako na hindi ka makapag-isip ng maayos, kaya pumasok ako." Humuso si Liana, "Hindi ako mabubuhay ng matagal, bakit ako sabik na hindi makapag-isip, Omi, marunong ka pang magbukas ng kondado. Pinaliit ko talaga ang iyong kakayahan." Umiti si Omi, "Kung nasaktan ko si Miss, sana mapatawad ako ni Miss." Nakita ni Omi na may luha pa rin sa mukha ni Liana at alam niyang kakaiyak niya lang. "Miss, nahihirapan ka pa bang tanggapin ako bilang personal bodyguard mo?" Humuso si Liana, "Kailangan pa ba nating itanong? Gusto ba kitang maging bodyguard kung hindi namatay ang tatay ko para sa iyo?" Umiti si Omi.
Takot talaga si Tito Willow na mawala ka at nagsusumikap siya para kumita ng pera para gumaling ka, hindi siya susuko kahit kay Titing na pag-asa. Ayokong makipag-chat sa iyo. Kailangan kong gawin ang aking takdang aralin. Good. Tumalikod si Don Omi at lumabas. Teka, Don Omi. Tumalikod si Omi. Si Lyanna ay may buhok sa kanyang kamay at nagtanong, ano ito? T. Tingnan ni Omi ang buhok sa kamay ni Lyanna at nagtaka, buhok, miss, tanga ka ba, hindi mo ba nakikilala ang buhok? Umiling si Lyanna, Omi, huwag mo akong paglaruan, nakita ito sa upuan ng kotse ko, buhok ito ng babae. Natawa si Omi. Sasakyan mo yan, dapat may buhok na babae. Omi, nagpapanggap ka pa ba? This is in no way my hair, Don Omi, so tell me honestly, may dinala ka bang babae sa kotse ko ngayon? Naalala ni Omi na dinala niya si Simran sa kotse ni Lyanna sa tanghali para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Tumanggo si Omi at sinabing, oo, anong meron? Tinamak ni Lyanna, how dare you ask what's wrong, you've went too far. Doing that in my car. Hindi naintindihan ni Lyanna na may kasamang babae si Omi para gumawa ng masama sa kanyang beetle, at hindi niya ito sinisisi sa hindi pagkakaunawaan, total pervert ang isip ni Omi. Kaya nang makita niya ang buhok ng ibang babae sa kanya, kotse, subconsciously niya naisip na Omi ay nagdala ng ibang babae upang gawin ang isang bagay sa kanyang kotse. Miss, hindi ko maintindihan ah. Kahit na kotse mo, hindi naman ganoon kadali iyon, wala namang magagawa para gamitin ang kotse mo. Sabi ni Omi. Lyanna, that anger ah, Omi can actually be so grandiose to say this kind of words. Use your car for a little bit and it won't matter, too shameless, the thought of her car, which was used by Omi with another woman, naiinis na si Lyanna. Magwala ka, hi. Hindi ko na kailangan na ihatid mo ako papunta at pauwi ng school simula ngayon, kaya ko na ang sarili ko. Kung gusto mo akong protektahan, protektahan mo lang ako sa bahay, hindi mo na kailangan sa school, at doon. Huwag mong ipaalam na bodyguard kita sa school, hindi ko talaga kayang ipahiya ang taong yun. Oh well, sarili ko na lang BMW ang gagamitin ko, sarili ko na ang gagamitin ko simula ngayon, mas maganda ang kotse ko kaysa sa iyo. Mas masarap sumakay. Walang pakialam na sabi ni Omi. Namutla ang mukha ni Lyanna at galit na sinabi niya, walang hiya, lumabas ka. Mas nakakatuwa ang mga salitang ito ay naglakas loob ding sabihin. Walang hiya ah. Siyempre, pinaghalo ni Lyanna ang dalawang homophone at do. Umupo ay mas kasiiya siya at ang paggawa ay mas kasiiya siya at bagamat ito ay binibigkas ng pareho. Ang kahulugan ay ibang iba. Naguguluhan pa rin si Omi, hindi madaling pagsilbihan ang babaeng ito, laging naghahanap ng tusok ng walang dahilan. Umiti si Omi at sinara ang pinto ng kwarto ni Lyanna. Bumalik si Omi sa sariling kwarto. Pagkatapos maligo, tumayo si Omi sa balkonahe at sinabi sa kanyang puso, ang mayamang ikalawang henerasyon na si Lee Siming na hindi pinapansin ang buhay ng tao. Ay hindi na parusahan ng maayos, tahasa na binibaliwala ang batas, paparusahan ko siya ngayong gabi, paano ko siya hahayaan na makawala. Pero, kumunat ang noo ni Omi, sa kasamaang palad, saan ang tahanan ni Lee Siming? Paano natin mahahanap si Lee Siming? Isang mapait na tawa ang ibinigay ni Omi, wala man lang akong mahanap, paano ko sasabihin ang hustisya, katawa-tawa. Kabanata 66. Nanlumo si Omi sa loob. Gusto niya talagang pumunta at linisin ang Lee Siming na iyon sa kalagitnaan ng gabi, ngunit sa kasamaang palad, naiisip niya lang iyon. Noon lang, nakita ni Omi ang computer sa desk sa kwarto niya. Oy! Ngayon sinabi ni Carlos na kung may hindi ka naiintindihan, maaari kang magpatuloy, maaari mong malaman ang lahat. Sinabi rin ni Carlos na sa modernong lipunan kahit na ang mga mobile phone ay matalino. Hindi banggitin ang mga computer. Naiisip ito ni Omi, natuwa ang kanyang puso, ngayon lang ako nag-alala na hindi ko alam ang bahay ni Lee Siming, ngayon hindi ko na kailangang mag-alala. Susubukan kong tingnan sa computer. Buksan ang computer. Naiisip ito ni Omi at mabilis na natutong gumamit ng mouse. Gayunpaman, hindi alam ni Omi ang tungkol sa Baidu at nanatili sa desktop ng computer. Inilipat ang mouse sa paligid. Paano ko susuriin ang bahay ni Lee Siming? Nanlumo si Omi, napakakomplikado sa pakiramdam, kalahating araw na gumagalaw ang kanyang computer. Mouse ngunit walang pumapansin sa kanya. Sa sandaling ito, ang computer desktop ni Omi ay biglang nagbukas ng isang text page, isang linya ang nag-pop up sa page, "Hello, don't ask me who I am, I just want to say, this lady is here. Besides, your computer's maganda ang protective wall." Natigilan si Omi, hindi alam ang ibig sabihin nito. Sinubukan ni Omi na mag-type ngunit ang unang pagkakalantad ni Omi sa pag-type sa computer ay napakabagal. Ngunit alam niya ang kaunting pinyin dahil natutunan niya ito habang nagtatype sa kanyang telepono sa hapon. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Sa sandaling ito,
Sa isang lungsod na malayo sa lungsod ng Linjiang, sa isang partikular na silid, isang batang babae ang nakahiga sa kanyang kama, na nakangiti, naghahak sa 100 mga computer araw-araw. Kumpleto na ang misyon ngayon, yay! Sa silid na ito, maraming mga larawan sa dingding, isang maliit na batang babae, ang maliit na batang babae ay nakasuot ng isang kulay kahel na rimless na salamin. Sa ilalim ng salamin ay isang maliit na bata na mataba na parang bata na kagandahan, napakalinis at cute na tingnan, napakabata, ngunit ang mga bobs ay nasa hustong gulang. Ang batang babae na ito ay tumingin sa screen. Gustong makita ang nakakatakot na ekspresyon ng kabilang partido na kanyang sinalakay, ngunit biglang napagtanto na ang kabilang partido ay matagal nang nagtatype ba. Go siya halos hindi makaunawa ng isang salita ng alpabeto, nakasimangot si Beauty, at nagpadala pa rin ng mensahe, matapos ang kanyang misyon na maghack ng 100 mga computer ngayon. Uy, kahit unang beses kang gumamit ng computer. Hindi ka naman ganoon kabagal sa pag-type ng pinyin, di ba? Nabibilang ka sa isang kuhol. Ang linya ng impormasyong ito ay ipinakita sa computer desktop TX file ni Omi halos sa pagpikit ng mata. Si Omi ay natutong mag-type gamit ang kanyang telepono sa hapon at kailangan niyang pagsamahin ang mga salita sa spelling, ngunit hindi niya alam ang pinyin noon, kaya napakabagal niya sa pag-type. Sa wakas, nag-type si Omi ng isang linya, isa ka bang matalinong tao? Ang maliit na kagandahang iyon sa kabilang panig ay sumimangot sa hindi malamang dahilan at pagkatapos ay bumalik na may napakagandang. Paumanhin, ako ay isang hacker. Ang munting dilag na ito ay mahilig manghack sa mga computer ng ibang tao, ngunit hindi niya sisirain ang mga computer ng ibang tao, mga computer. Mahilig lang siyang manghack sa mga computer ng ibang tao at mag-iwan ng tedito o sabihin sa ibang tao ng napakagwapo, pasensya na hacker ako. Sa puntong ito, napakalaya niya. Halimbawa, kapag siya sinabi kay Omi na siya ay isang hacker, nakaramdam siya ng labis na kasiyahan. Malapit na niyang matanggap ang hindi ka panipaniwala at nakatulala na tingin ni Omi pati na rin ang tono ng boses. Gayunpaman, masyadong mabagal at mabagal ang pag-type ni Omi, dahilan para gumuho ang kanyang paghihintay, ngunit gusto pa rin niyang maghintay, gusto niyang makita kung gaano nagulat o. Nagalit si Omi nang malaman niyang isa siyang hacker at nahack ang kanyang computer, ito ang oras kung kailan siya nadama ang pinakakasiyahan. Si Omi ay nag-scrap at nag-type ng isa pang linya, Chino. Pwede mo ba akong tulungan na mahanap ang bahay ni Lee Zimin? Hindi alam ni Omi kung ano ang hacker at hindi niya ito nakita nang manood siya ng TV. Nagsalubong ang mga kilay ng munting dilag at sinabing, paumanhin, hacker ako. Nag-type si Omi ng isa pang linya, matalino na tao, kailangan kong hanapin si Lee Zimin, tulungan mo akong mahanap ang address ng bahay ni Lee Zimin. Ang munting kagandahan ay nalulumbay. Siya ba ay bulag? Sinabi ko na ako ay isang hacker, at siya pa rin ay matalinong tao, may sakit. Hindi nakita ng maliit na kagandahan ang kabilang partido na nagulat at hindi makapaniwala. Ngunit sa halip ay matalinong walang hanggan, labis na nalulumbay. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo niya ang sitwasyon sa lahat ng mga taon na ito, bago ang ibang mga tao. Pagkatapos na matuklasan ng hacker, ay labis na nagulat, ang ilan ay even scold her, but what happened today? Sabihin mo ulit, hacker ako. Tuli. Talaga bang matalino kang tao? Bakit hindi ka nakikinig? Nag-type si Don Omi ng napakagulong linya. Chiyu ate ah, hacker ako. Ang 16 anyos na magandang maliit na hacker na iyon ay sumikat, lahat ng sinabi ng ilang beses, siya ay isang hacker, ngunit din matalino na matalino. Intelligent na kapatid na babae ay maaari ah. Makalipas ang isang minuto, nag-type si Omi ng isa pang linya, matalino na tao, gusto kong pumunta sa bahay ni Lee Zimin, sabihin mo sa akin ang address. Okay. Huwag mo akong pagsalitaan ng masama, hindi ako matalinong tao, ako ay isang hacker, 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 mahalagang bagay na sasabihin ng 3 beses. Naiintindihan mo ba kung ano ang isang hacker? At matalino ng walang katapusan, nanlumo ang maliit na dilag sa kabilang dulo, hindi ko alam kung bakit masyado akong nakikipag-usap sa tanggang ito. Makalipas ang 1 minuto, nag-type si Omi ng isa pang linya, hacker. Yan ba ang code word mo para sa intelligence? Okay, hacker intelligencer, pwede mo ba akong tulungang mahanap ang bahay ni Lee? Heavens! Nahack ko na ang hindi mabilang na mga computer at hindi pa ako nakakita ng ganoong katanga. Hindi ako makapaniwala na iniisip nila na ako ay isang matalinong tao, mayroon bang isang matalinong tao sa mundo na kasing bait ni Miss Ben? Ang medyo maliit na hacker ay natakot, ngunit syempre, kinakausap niya ang kanyang sarili. Pagkaraan ng 1 minuto, hindi na kay Mick ang mag-anden. G, maliit na batang babae na iyon, kalimutan mo na, maging matalino ka, ano ang nakikipagkompetensya ako sa isang tanga. Pagkatapos nagpadala ng kakaibang mensahe ang medyo munting hacker, sino si Lee Zimin? Ano ang gusto mo sa kanya?
Matalino na tao, sa wakas ay handa kang tumulong sa akin, si Lee Siming ay narito, isang mayaman na pangalawang henerasyon, may sinaktan sa paaralan, ngunit hindi pa rin ipinadala upang iligtas siya. Mabuhay upang makita siyang mamatay. Agad namang hinanap ng munting dilag at nakita ang balitang sinasabi ni Omi. Ang maliit na kagandahan ay agad na nagsimulang M. Aginap ng impormasyon tungkol kay Lee Siming at agad na nalaman ang numero ng telepono ni Lee Siming, QQ number, QQ password, at syempre, address ng bahay, at kahit na ang maliit na beauty hacker ay ginamit ang kanyang telepono upang mahanap ang Lee Siming na iyon ay nasa bahay sa sandaling iyon. Ang medyo maliit na hacker mismo ay hindi alam kung bakit niya tinutulungan ang idiot na ito, marahil. Ang idiot na ito ay iba sa may-ari ng alinman sa mga computer na nahack niya noon, hindi siya nakahanap ng maayos na pakiramdam kay Tang Ziming, ngunit sa halip ay nakipag-ugnayan siya, sa isang depresyon. Natagpuan si Lee Ziming. Ang address ng kanyang tahanan ay X, ang kanyang computer number ay 4X, at ang kanyang lokasyon sa ngayon ay X. Salamat, matalinong tao, siguradong mahahanap ng computer ang anumang nais nitong malaman. Natuwa si Omi, hindi nagsinungaling sa kanya si Carlos, napakaganda ng computer, talagang malayo ito sa utak ng tao. Napasinghot ang munting dilag sa depresyon. Hindi na siya nag-abalang ipaliwanag sa tanggang ito na siya ay isang hacker, siya ay isang magaling na hacker at ginamit bilang isang matalinong tao ng isang computer idiot, kabanata 67. Pinatay ni Omi ang kanyang computer nang malaman niya ang address ni Lee Ziming at ang maliit na kagandahang hacker na iyon ay nalulumbay, tinulungan siya nang hindi man lang nagsasabi ng magalang na salita. Sinabi ni Omi sa kanyang puso, Lee Ziming, pupunta ako sa iyo sa lalong madaling panahon kapag nawala ang pulang alikabok, kailangan mong hanapin ang hustisya para sa mga mahihirap na tao, hayaan mong tambangan ang batas at parusahan ayon sa nararapat sa iyo. Bumaba si Omi kung saan tinutulungan ni Jane si Wuma na maglinis ng sahig. Young Master. Abala si Jane sa pagtawag nang makita niya si Omi. Na parang si Omi ang may-ari ng villa na ito. Jane, lumabas ka, may itatanong ako sa'yo. Oo, Young Master. Tinawag ni Omi si Jane sa labas at tinanong, nasaan ang Fragrant Garden Villa? Ito ang address ng bahay ni Lee Ziming. At bagamat alam ni Omi ang address, mahirap malaman kung nasaan ito nang hindi nagtatanong sa isang tao. Young Master, ito ang Fragrant Garden Villa area. Ito na. Natigilan si Omi. Oo. Ang villa na ito ay Fragrant Garden 18. Tumango si Omi at sinabihan si Jane na bumalik sa trabaho. Sa kanyang puso, sinabi ni Omi, hindi ko akalain na ang pamilya ni Liana ay nakatira sa parehong lugar kung saan si Lee Ziming Fragrant Garden Villa Area 39, napakalapit. Nagplano si Omi na hanapin si Lee Ziming sa kalagitnaan ng gabi, ngunit hindi inaasahan na titira siya sa parehong lugar, hindi napigilan ni Omi. At agad na umalis sa bahay ni Liana nang walang salita, nawala sa isang madilim na sulok upang tumingin para kay Lee Ziming. Sa sandaling ito, ilang kilometro an. Gilayo mula sa bahay ni Liana sa gilid ng burol sa isang pantay na marangyang villa. Ang pamilya ni Lee Ziming, gayon din ang ilan pang malalaking pangalan, ay nakaupo sa sala at umiinom ng tsaa at nagkukwentuhan. Agad na kinuha ni Omi ang kanyang telepono para mag-shoot ng video na maaaring makakuha ng ilang paboribleng ebidensya para tambangan si Lee Ziming. Ziming, ito si Dean Bai, napawalang. Sala ka sa pagkakataong ito, salamat sa kanyang tulong. Ang sertipiko ng acute untimely onset psychosis ay nakuha sa tulong. Sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Isang kabataan ang abala sa pagsasabing Tito Bai. Mayroon kang tsaa. Ang kabataang ito ay si Lee Ziming. Oh, Ziming, hindi na kailangang maging magalang, ang iyong ama at ako ay magkaibigan sa loob ng maraming taon, ano ang malaking bagay sa pabor na ito? Umiti si Dean Bai. Tinanong ni Lee Ziming, Tito Bai, ang talamak bang hindi napapanahong onset psychosis ay isang tunay na sakit? Na parehong tumawa si Dean Bai at tatay ni Lee Ziming. Sabi ng tatay ni Lee Ziming, Ziming, sinusunod mo rin ang kalokohan, isa lang itong ebidensya para bigyang katwiran ka paano magkakaroon ng ganoong sakit. Sinabi ni Pangulong Bai, ang utak ng tao ay ang pinakakomplikado, mayroon bang sino mang makapagpapatunay nito? Pagkalipas ng ilang minuto, sinabi ng ama ni Lee Ziming, Dean Bai, salamat sa iyo sa pagkakataong ito, itong maliit na token, kunin mo. Ito, paano ito magandang ideya? 1,000,000 lang, nakakahiya naman, hindi ba ang natitirang bahagi ng buhay ng anak ko ay nagkakahalaga ng 1,000,000 na cheque na ito? Itago mo. Hahaha, Ching Yuan, ikaw, ah. Napakagalang, hindi mo na ako tinatrato bilang isang matandang kaibigan. Si Dean Bai ay nagpakawala ng masayang tawa. Sa labas ng sala ng villa, nakadikit si Omi sa dingding. Nakatutok ang kamera ng cellphone niya sa bahay, napabuntong hininga si Omi, anong pugad ng mga ahas at daga.
Makalipas ang halos kalahating oras, umalis na si Dinbay at ang iba pa. Pagkaalis ni President Bai at ng iba pa, tila si Lee Zeming at ang kanyang ama na lang ang naiwan sa sala. Tanging si Lee Zeming lang ang nagsabi, "Tatay, narinig ko ang second wolf na nagsabi na ang ama ng patay na aswang na iyon." Si Zhang Dali ay hindi nasisiyahan sa hatol ngayon ng korte. Nakatipo na siya ng grupo ng mga kamag-anak at naghahanda na pumunta sa pangunahing tarangkahan ng Angsi. City Hall bukas upang gumawa ng malaking bagay dito. Kung ang usaping ito ay naging malaki at naging malaking balita sa buong Dongyang County, kung gayon natatakot ako na hindi ito magiging ganoon kadaling linisin ang kalat. Nagdesisyon na ang korte, malamang masentensyahan na naman ito, Dad, kailangan mo akong iligtas. Ang ama ni Lee Zeming ay sumenggot ng masama, huwag kang mag-alala, na order ko na ito. Natatakot ako na si Zhang ay masiglang wala ng puso para manggulo pa. Tatay, bakit sigurado ka? Si Lee Zeming ay abala sa pagtatanong. Tumawa si Li Qingyuan, hinihiling ko ang mga tao na pumunta sa bahay ni Zhang Li. Ngayong gabi ay magkakasakit ang asawa ni Zhang Li at pupunta sa ospital upang iligtas siya. Sa natitirang bahagi ng araw, ang asawa ni Zhang Li ay gagastusin sa ospital. Gawin sa tingin mo ay may puso pa rin si Zhang Li na pumunta sa City Hall para manggulo. Tay, napakaganda ng ideyang ito, tatay, napakatalino mo, labis kitang hinahangaan. Buong pagmamalaking sinabi ni Li Qingyuan. Sigurado ako na hanggang ay papunta na sa bahay ni Zhang Dali ngayon o kahit na maaaring dumating na sila. Si Omi, na nakikinig sa dingding sa labas, ay nabigla ang kalokohan. At pagiging komplikado ng lipunang ito ay talagang lampas sa inaasahan ni Omi. Pinangangambahan na ang mga taong ipinadala ni Li Qingyuan sa bahay ni Zhang Li ay dumating na sa bahay ni Zhang Li, at mula noon ay magkasakit ang asawa ni Zhang Li. Naninikip ang dibdib ni Omi sa mga sandaling ito, paano kaya nagkaroon ng ganito kabagsik at kalupit na tao sa mundong ito. Si Zhang Dali ay kamamatay lamang ng kanyang anak na babae. At ang kanyang asawa ay malapit ng magkasakit muli, lahat ay salamat sa mag-ama sa loob ng villa. Ang kumpanya ay nasa proseso ng pagbuo ng isang bagong produkto para sa kumpanya. Nagagamitin sa iba't ibang mga industriya tulad ng pagproseso ng pagkain, pagproseso ng pagkain, at pagproseso ng pagkain. Iniligpit ni Omi ang kinuna ng video pagkatapos ay agad na sumugod sa bahay ni Zhang Li upang tingnan kung huli na para magligtas ng isang bagay. Li Zeming, maaga pa, hahayaan ko muna kayong makalayo ng ilang oras, mamayang gabi, kapag nawala ang pulang alikabok ay dadating ako at bugbugin ka. Pagkatapos ay ibibigay ko ang video sa pulis. Umalis si Omi sa bahay ni Li Qingyuan. Noong tanghali, nang imbitahan ni Li Zuanor ang kanyang mga bisita para sa tanghalian. Sinabi ni Li Zuanor na ang freshman girl na nasagasaan at napatay ay nakatira hindi kalayuan sa kanyang bahay. Kaya kailangan lang ni Omi na pumunta sa bahay ni Simren para hanapin ang bahay ni Zhang Li. Pagkabalik ni Omi sa bahay ni Liu Chenming, agad niyang pinaandar ang kanyang BMW at umalis sa apoy. Bagamat alam ni Omi na maaaring huli na para pigilan ito, kailangan pa rin niyang sumulong para makita ito. Siyempre, bago umalis si Omi, hindi niya nakalimutang turuan si John na bantayan ang mga galaw ng pamilya at tawagan siya kaagad kung may nangyari, side business. Si Omi, ang nagmaneho ng BMW sa direksyon ng bahay ni Simren. Sa sandaling ito, sa isang bahay na hindi kalayuan sa bahay ni Simren, isang lalaki sa edad na 40 taong gulang ay gumagamit ng pintura upa. Nang magsulat ng malalaking karakter sa isang piraso ng papel. Ibalik ang buhay ng aking anak. Mahigpit na parusahan ang pumatay. Ang nasa katanghali ang gulang na lalaking ito sa kanyang 40 taong gulang ay eksaktong si Zhang Dali. Ang freshman na batang babae na nasagasaan at napatay ay ang kanyang anak na babae, at sa ngayon ay marami na siyang nasulat na mga banner na handang pumunta sa gate ng City Hall bukas para magdulot ng eksena at makatawag pansin. At sa sala, isang babaeng nasa edad 40, umiiyak na may hawak na itim at puting larawan sa kanyang kamay, siya ay masiglang asawa ni Zhang, kabanata 68. May, mali ang pagkamatay mo. Bakit ginawa ito ng langit sa akin, bakit, ngayon ay nakalaya pa ang mamamatay tao, umiiyak ang babae habang nasa mga bisig ang larawan ng kanyang anak. At nakakadurog ng puso na marinig. Sa kasamaang palad, hindi nila alam na may darating pang kalupitan. Hindi, narito na ito. Klang. Noon lang, may biglang kamakalabog sa pintuan ng bahay parang may nahulog. Masiglang ibinaba ni Zhang ang pintura sa kanyang mga kamay at lumabas ng kanyang tahanan, ngunit lumabas na ang isang palayok ng bulaklak sa harap ng kanyang tahanan ay nabasag ng walang dahilan. Masiglang lumingon si Zhang sa paligid at nagtaka kung sino ang makatinabasagin ang kanyang palayok ng bulaklak, ang kanyang pamilya ay nakakaawa na at ginawa pa rin ito sa kanya.
Si Zhang ay masiglang nagdusa ng ilang sandali at hindi umimik, yumuko upang kunin ang mga piraso ng ampalayok ng bulaklak. Pero hindi niya alam na diversion lang pala ito. Sa sandaling ito, kinimiti ang kanyang asawa at dalawang misteryosong lalaki ang nakatayo sa sala ng kanyang bahay. Naglabas ng syringe ang isa sa mga lalaki at tinusok ang karayom sa baywang ng asawa ni Zhang. Pagkatapos sa isang iglap, tumalon siya palayo sa bintana. Nang masiglang natapos ni Zhang ang paglilinis ng mga pira-piraso ng palayok ng bulaklak at bumalik sa patio, nadat na niyang bumagsak ang ka. Niyang asawa sa sahig ng sala at tumakbo sa gulat, tinawag ang kanyang asawa, ngunit ang kanyang asawa ay walang malay, ngunit mayroon pa rin kamatayan, kumawak sa picture frame na nasa kamay niya. Sa wakas ay dumating si Omi malapit sa bahay ni Simran at ipinaroda ang kanyang sasakyan sa intersection, handa nang gamitin ang kanyang liwanag na kapangyarihan upang makapasok sa mahirap na lugar at H. Anapin ang bahay ni Zhang dali upang makita kung ano ang nangyayari, umaasa na ang lahat ay nasa oras pa at ang mga taong pinadala ng hindi pa nagtagumpay si Li Ching Yuan. Sa kasamaang palad nang dumating si Omi, ang asawa ni Zhang dali ay nahimite ng mahigit kalahating oras at naghihintay sa pagdating ng ambulansya. Sa bahay ni Zhang, maraming kapitbahay ang dumating kasama na si Simran. Miss, gising na. Miss, ano bang problema mo? Bakit hindi pa dumarating ang ambulansya? Oh. Malakas na umiyak si Zhang nang walang magawa, mayroon lamang siyang isang anak na babae, at ang kanyang asa. Wa ay biglang nawala ng malay bago matapos ang usapin ng kanyang anak na babae. Nang makita ni Simran ang husto ang walang magawang si Zhang, ipinaalala nito sa kanya noong isang araw, noong siya ay nasa ospital. Na walang magawa noong wala siyang pera para iligtas ang kanyang ama, nang salamat sa tulong ng isang maharlika, siya ay kayang lagpasan ang mahirap na panahon, gayunpaman, si Zhang ay M. Asiglang hindi nagkaroon ng gayong swerte at walang maharlikang tao na tumulong sa kanya. Sa pag-iisip nito, ang puso ni Simran ay sumasabog sa pasasalamat para sa maharlika, si Omi. Tumingin si Simmer. Ansa umiiyak na si Zhang dali at napabuntong hininga sa loob na may kalungkutan. Ang kaliwat kanang kapitbahay ay nag-uusap. Nakakaawa, ang nag-iisang anak na babae ay namatay ng hindi makatarungan. At ang kanyang asawa ay biglang nagkaroon ng isang uri ng problema at nawala ng malay. Marahil dahil sa sobrang lungkot niya ay nawalan siya ng malay. Ngayon, maghihintay na lang tayo ng ambulansya. Kalahating oras na at hindi pa dumarating ang ambulansya, ang tagal nila. Nakita ng ambulansya na galing kami sa slum area, saan ba magmadali, kung mayamang tao ang tumawag sa 120, natatakot ako na ito ay mabilis hanggat maaari. Sayang. Ang mga kapitbahay ay lahat ay nag-uusap, ngunit walang sino man ang masiglang tumulong kay Zhang sa oras na ito, ang pinakamagagawa nila ay maghintay na di. Umating ang ambulansya at tumulong sa pagdala ng pasyente. Rehim na hinawakan ni Simran ang kanyang mga luha, gusto niya talagang tulungan si Zhang ng masigla, ngunit hindi niya kaya. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa likod ng karamihan ng mga nanonood, maghiwa-hiwalay ang lahat. Maya-maya pa sumiksik si Omi sa crowd. Nang makita ni Simran si Omi na lumitaw dito, nagulat siya at abalang sumigaw, Omi. Sa hindi malamang dahilan, natuwa si Simran na makita si Omi saglit. Tumingin si Omi kay Simran, ngumiti at tumango, pagkatapos ay naglakad patungo kay Zhang Li. Hindi naiintinda. Anang lahat kung sino si Omi at kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit sa pagtingin sa kumpiyansa na hitsura at hitsura ni Omi, lahat sila ay nakatutok ang mga mata sa kanya. Napabuntong hininga si Omi, sa wakas ay wala na siya sa oras. Umupo si Omi sa tabi ni Zhang at sinabi kay Zhang, ibaba mo muna ang pasyente. Sino ka? Masiglang tumangala si Zhang kay Omi. Sabi ni Omi, huwag kang mag-alala kung sino ako sa ngayon. Titingnan ko kung ano ang nangyayari sa pasyente. Sa oras na ito, sinubukan lamang ni Zhang na magtiwala kay Omi. Lumapit si Simran at nagsabi, Omi, bakit ka nagpakita rito? Tumingin ang mga mata ni Don sa pasyente, ngunit ang kanyang bibig ay nagsabi, ako, biglang nalaman ni Omi na hindi niya maipaliwanag kung bakit siya sumulpot dito, hindi niya ma-reveal ang identity ni Wonderfit Red Dust. Nagmamadaling sinabi ni Omi, pumunta ako para hanapin ka pero sa kasamaang palad hindi ko magawa, find your home, seeing that it is so lively here, I came up here to take look. I'll leave you alone for now. Titingnan ko ang pasyente. Inilagay ni Omi ang kanyang tatlong daliri sa pulso ng pasyente. Nang makita ito ni Simran, nagtatakang nagtanong siya, Omi, marunong ka bang magpagaling? Sinabi ni Omi habang sinusuri niya ang kanyang pulso, alam mo ng kaunti. Nagulat si Simran, hindi inaasahan na alam ni Omi ang mga medikal na kasanayan, kahit na bahagyang lamang. Pumikit si Omi at maingat na sinuri ang pisikal na kondisyon ng pasyente. Marami sa mga kapitbahay na nakamasid ay tumahimik at tumingin kay Omi na may panonibik na mga mata, na tila umaasa kay Omi, Hugh.
Masa na talagang matutulungan ni Omi ang mga mahihirap at walang magawa na si Zhang Dali. Pagkatapos ng ilang pagputol ng pulso at pagsusuri, nalaman ni Omi na ang problema ng pasyente ay lumitaw sa mga bato, iyon ay. Ang pasyente ay may matinding problema sa paggana ng bato. Si Zhang, na hindi kilala si Omi, ay tumingin kay Simren at nagtanong, Li Jiaxianer, sino siya? Si Simren ay abala, kaklase ko siya. Si Simren ay abala sa pagtatanong, Omi, may nakikita ka ba? Sabi ni Omi, acute kidney failure. Paano mo nalaman? Kung ano ang na-diagnose ko sa pamamagitan ng pagputol ng aking pulso, ito ay dapat na 89. Para sa sanhi ng talamak na panghihina, kailangan pa nating husgahan muli. Si Zhang ay abala sa pagtatanong, paano natin ito gagamutin? Pakiligtas ang aking asawa. Sabi ni Omi, huwag kang mag-alala. Ililigtas ko ang asawa mo, ngayon hayaan mo munang magising ang pasyente. Ang kamay ni Omi ay dumikit sa baywang ng pasyente at pinasigla ang ilang acupuncture point ng asawa ni Zhang. Sa kasamaang palad, hindi nagising ang asawa ni Zhang Dali. Tila mas seryoso ang sitwasyon kaysa sa inaakala ni Omi. Sinabi ni Omi, maaari mo ba akong bigyan ng ilang karayom sa pagbuburda? Ayan. Masiglang nakahanap agad si Zhang ng ilang karayom sa pagbuburda at dinala kay Omi. Napatingin ang lahat kay Omi na kinakabahan. Kung walang mga profesional na tool, maaari lam. Ang gamitin ni Omi ang mga karayom sa pagbuburda sa oras na ito. Tinusok ni Omi ang ilang karayom sa bewang at ulo ng asawa ni Zhang. Talagang hindi nagtagal ay muling nabuhay ang asawa ni Zhang. Asawa, kumusta ka na? Masiglang sigaw ni Zhang sa pananabik nang makitang nagising ang kanyang asawa. Naghiyawan ang mga kapitbahay na nanunood at tumingin kay Omi na may pagbabago sa mga mata. Sinabi nilang lahat kay Simren. Rejectioner, bagay talaga itong kaklase mo. Rejectioner, paano mo nakilala itong kaklase mo ah? Pumunta siya para makipaglaro sa'yo, hindi mo siya pwedeng maging boyfriend. Huwag kang magsalita ng walang kaparirakon. Namula si Rejectioner at medyo bumilis ang tibok ng puso niya, medyo proud siya na nasa liwanag ni Omi kabanata 69. Si Zhang ay abala sa pagsasabi ng salamat kay Omi. Ang kanyang pasasalamat kay Omi ay hindi maipahayag at maaari lamang mapalitan ng malalim sa dalawang salita ng pasasalamat. Medyo nag-iba ang tingin ni Simren, hindi inaasahan ni Omi na may dalawang kakayahan si Omi. Talagang minamaliit siya. Biglang naisip na sinabi lang ni Omi na sinadya niyang hanapin siya, hindi naramdaman ni Simren na medyo bumilis ang tibok ng kanyang puso. Gayunpaman, sa susunod na sandali, Simren naisip ng Omi ay nagmamaneho ng isang BMW, martial arts kasanayan at mataas, kami ay simpleng hindi ang parehong mundo, ang ilalim ng kanyang puso side malalim. Nagtanong si Simren, Omi. Okay na ba si Tita Zhang? Umiling si Omi, binuhay ko lang siya, hindi ko siya ginagamot ng maayos. Pero huwag kang mag-alala, bibigyan ko siya ng gamot at gagawa ako ng paraan para gumaling siya. Alam ni Omi na maaaring ang taong iyon mula sa ama ni Li Ziming ang naging dahilan upang magkaroon siya ng talamak na pagbaba ng function ng kanyang bato, mapipigilan sana ni Omi na mangyari ito. Ngunit huli na ang lahat, nangako si Omi na gagawin ang kanyang makakaya pagalingin mo siya, gayunpaman, hindi gaanong alam ni Omi ang tungkol sa mga kemikal sa panahong ito. Kaya hindi niya alam kung ano ang ginawa ng kabilang partido sa asawa ni Zhang at hindi matiyak ni Omi kung maaari niya itong gamutin o hindi. Sa sandaling iyon, dumating ang 120 ambulansya. Tinulungan ng mga kapitbahay at dinala ang pasyente sa ambulansya. Pagkaalis lamang ng ambulansya ay naghiwa-hiwalay ang mga kapitbahay. Hindi nagtagal at sina Simren at Omi na lang ang natira. Naramdaman ni Simren na medyo naging awkward ang kapaligiran. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro ang isip ni Omi ay iniisip kung ano ang nangyari tungkol kay Li Ziming at sa kanyang ama, ang mag-ama na ito, kung ano ang hindi makatao. Nangako si Omi na talagang hahanapin niya sila sa hating gabi ngayong gabi. Nang makita ni Simren na tahimik si Omi, namula siya at nagkusa na magtanong, siya nga pala, Omi. Sinabi mo bang narito ka para hanapin ako? Ah, si Omi ay abala sa pagbabalik sa kanyang katinoan at tumango, oo. What do you want from me at this late hour? Sabi ni Simren, medyo kinakabahan pa ang puso niya. Sabi ni Omi, wala lang, dumaan lang dito, nabalitaan ko na dito ka nakatira kaya pumunta ako para tingnan, hindi ko akalain na ngayon lang ako nakakita ng pamilyang iyon na napapaligiran ng maraming tao. Oh, medyo nawala si Simren nang marinig niyang sinabi ni Omi na dumaan siya rito. Sige, punta ka sa bahay mo, hindi pa ako nakakapunta sa bahay mo. Sabi ni Omi, naisip ni Simren sa kanyang sarili. Ang aking bahay ay sira-sira at sira, wala talagang isang bagay na kapansin-pansin, kasama ang isang pasyente, may mga kahon ng gamot kung saan-saan, cotton swab, mas magulo, o hindi sa aking ibabang bahagi.
Napangiti si Simren ng mataktika, sa susunod ay imbitahan kita sa aking bahay kapag handa na ako, okay. Bahagyang ngumiti si Omi, oo. Medyo nahiya si Omi. Totoo rin na nakakaligaw ang pag-akyat sa bahay ng hating gabi. Napabuntong hininga si Simren sa kanyang puso, hindi niya alam kung bakit ayaw niyang makita ni Omi ang pinakamasamang bahagi niya. Natatakot ba siya na mawala ang imahe ni Omi sa kanya? Napabalikwas si Simren at napagtanto na siya na hindi kailanman Vane cared a lot about her image in front of Omi and what Omi thought of her. Kung hindi, bakit pa siya matatakot na pumunta si Omi sa bahay niya at makita itong magulo at magulo? Kamusta ang tatay mo? Tanong ni Omi. Paghahanda na pumunta sa probinsya para sa operasyon sa loob ng ilang araw. Sabi ni Simren. Bueno, napakatalino ng mga sining ng medisina sa mundong ito na kaya nilang palitan ang gulugod ng tao, isang kasanayang medikal na hindi ko kailanman magagawa. Nasasabik si Omi. Sabi ni Kay Lily, bakit ganito ang mundo? Naramdaman ni Simren na nagsalita si Omi sa kakaibang tono na parabang hindi siya mula sa mundong ito. Naku, wala lang. Maggagabi na at wala na akong gagawin. Babalik muna ako. Hindi na naglakas loob si Omi na manatili pa rito kung sakaling may mangyari sa bahay, ito na ang katapusan at pasado alas 11 na ng gabi. Sabi ni Simren, ipapahatid kita sa main road sa labas, maraming maliliit na eskinita dito na nagkakasalungatan kaya madaling lumiko ang mga taong hindi pamilyar sa kanila. Good. Tumango si Omi at hindi tumanggi na tanggapin iyon. Dahil pakiramdam ni Omi na ganito ang paglalakad kasama si Simren, napakapayapa nilang dalawa sa loob, at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang dumating sa mundong ito, ganoon ang pakiramdam nila, mapayapa. Sinabi ni Simren, ang pamilyang iyon ngayon lang ay ang pamilyang Nataman at napatay sa paaralan noong tanghali na pinag-uusapan natin. Manam, tumango si Omi. Nakakaawa talaga si Zhang Li. Kamamatay lang ng kanyang anak at ngayon hindi alam ng kanyang asawa kung anong uri ng sakit ang mayroon siya. Salamat sa pagligtas mo sa kanila ngayong gabi, nagpapasalamat ako para sa kanila. Hindi na kailangan, ito ang dapat kong gawin kung makakita ako ng kawalan ng katarungan sa kalsada at bumunot ng kutsilyo para tumulong. Hindi nagtagal ay lumabas sila ng eskinita at pumunta sa main road sa labas. Nakaparada ang BMW ni Omi sa gilid ng main road. Lumakad si Omi sa gilid ng BMW at sinabing, ito ang kotse ko. Oh, tumingin si Simren sa BMW ni Omi at naramdaman niyang napakaklasi. Ngunit mas klasi ito, mas mababa ang pakiramdam niya sa loob. At hindi alam ni Omi na magpapakababa ito sa loob ni Simren. Bakit hindi ka umakyat at maupo? Sinabi ni Omi na gustong gusto ni Omi ang kanyang BMW. Kaya ang pag-anyaya kay Simren na umakyat at umupo dito ay walang ibang kahulugan. Umiti si Simren at umiling, hindi, gabi na, dapat maaga ka ring bumalik. Sige, babalik muna ako. Bagamat gustong gusto ni Omi na kausapin si Simren, natakot siya na may mangyari sa bahay kaya kailangan niyang magmadaling bumalik. Well, bye. Kinawayan ni Simren ang kanyang kamay. At pinaandar ni Omi ang BMW at nawala sa dulo ng pangunahing kalsada. Isang alo ng kapanglawan ang dumaloy sa puso ni Simren. Tinapik-tapik ni Simren ang sarili sa ulo at palihim na sinabing, ano ba ang nangyayari sa akin? Hindi ko na siya kailangang ilakad palabas, ang eskinita ay puno ng mga tinidor, ngunit tinahak niya lamang ito, kaya bakit ako nag-alok na ilakad siya? Bakit nakar? Amdam ka ba ng kagaanan sa paglalakad at pakikipag-usap sa kanya? Ngayong wala na siya, nakaramdam na naman ako ng kawalan sa loob. Siguro interesado talaga ako kay Don. Hindi, imposible iyon. Agad na tanggi ni Simren sa sarili. Hindi pa nga ako magaling sa kanya kapag nakita ako ng mga kapitbahay ko, iisipin nilang mahirap ang pamilya ko at naglista ako ng malaking pera, ayoko. Simren a Simren, gumising ka ng kaunti. Si Omi ay napakahusay na batang lalaki, paano kanya titignan, isang kaawa-awang babae, hindi man lang magkaroon ng kahit kaunting ideya. Siya ay isang mabait na tao na H. Andang tumulong sa lahat ng nangangailangan at isa lang ako sa mga taong tinutulungan niya. Hinahanap ng mga tao, at iyon ang klase ng 1,000 gintong babae, hindi isang mahirap na babae na tulad ko. Tinutuya ni Simren ang sarili habang naglalakad, at hindi nagtagal ay bumalik sa kanyang sariling tahanan, pagpasok niya sa pinto, naamoy niya ang matapang na amoy ng gamot, at ang wasak at maruming bahay. Ang kanyang puso ay tumawa at napabuntong hininga ng mapait, tulad nito, kung saan karapat dapat ba siya kay Omi, salamat sa kanya sa loob niya ay naglakas loob pa rin siyang magkaroon ng interes kay Omi. Nanumpa si Simren na pipigilan niya ang kanyang puso at titigil sa pag-iisip ng kalokohan kabanata 70. Gayunpaman, kailangan ding aminin ni Simren na nang tumayo siya kasama si Tang Ziming. Pakiramdam niya ay ligtas siya sa loob na parang wala na siyang takot sa anuman. At sa sandaling ito, sa tahanan ni Li Ziming.
Ginoo. Ri, inayos na ang mga bagay-bagay, ang asawa ni Zon. G. Dali ay ipinadala sa ospital para iligtas, at ang ambulansya ay nahuli ng kalahating oras upang magkaroon ng mas malaking epekto ang potion. Natatakot ako na ang asawa ni Zhang Li hindi na siya gagaling. At magwawala siya sa loob ng ilang taon pagkatapos ay gumuho ang kanyang katawan at mamatay. Iniulat ng isa sa mga lalaki. Umiti si Li Qingyuan, magaling, kalabanan mo ako, wala kang lakas para lumaban. Sa pagkakataong ito, titingnan ko kung nasa mood pa si Zhang na pumunta sa City Hall at manggulo. Ginoo, Li, ngayong ganito na ang asawa niya, paano pa siya nasa mood manggulo at hospital na ang tahanan niya mula ngayon? Umuwi si Omi sa apoy. John, wala namang nangyari sa bahay, diba? Tanong ni Omi. Balik sa Young Master, hindi, ginagawa ni Miss ang kanyang takdang aralin sa kanyang silid. Si Miss ay isang masipag na magbasa. O sige, magpahinga ka na. Tumapit si Omi sa balcony at tumingin sa kwarto ni Miss, may ilaw pa. Sigaw ni Omi, Miss, gabi na, matulog ka ng maaga. Ang unang website ni siya. Online, not for you to worry about. Maririnig ang boses ni Liana mula sa silid. Nang marinig ang boses ni Liana at panay ang paghinga, tila kumalma na siya at bahagyang gumaan ang loob ni Omi. Maya-maya, namatay ang ilaw sa kwarto ni Liana. Ngunit hindi nakatulog si Omi dahil may mga dapat pang gawin si Omi, at bagamat nakuhanan na niya ng larawan ang ebidensya ni Li Ximing at ng kanyang mga anak. Hindi ito nangangahulugan na pinabayaan sila ni Omi. Li Ximing, Li Qingyuan. Naikuyom ni Omi ang magkabilang kamao, baliw talaga ang mag-ama na ito, hindi sila hinahanap para maglabas ng galit. Sayang talaga ang mga karaniwang tao na nabiktima nila. Mukhang ngayong gabi ay lalabas na naman ang isang tall unang pulang alikabok, ngayon ay hinahanap pa rin siya ng lahat ng mga pulis. Kaya sa lalong madaling panahon upang lumabas muli upang ipakita ang kanyang mukha, si Xu Meichen ay magkakaroon muli ng sakit ng ulo. Si Xu Meichen ay nakatanggap ng mga utos mula sa kani. Ang amo na dapat niyang saluhin ang One Defeat Red Dust. Nang lumipas ang hating gabi, tahimik na umalis si Omi sa villa. Ang bahay ni Li Ximing ay nasa parehong lugar na maginhawa para sa negosyo ni Omi. Tumating si Omi sa bahay ni Li Ximing na may banayad na simoy ng hangin. Samandal si Omi sa panlabas na dingding, nakita ang tunog ng paghinga sa bawat silid at hinuhusgahan mula sa tunog ng pag. Hinga kung aling silid ang silid ni Li Ximing. Hindi nagtagal, natagpuan ni Omi ang silid ni Li Ximing. Si Li Ximing ay naliligo sa banyo ng kanyang silid at habang ginagawa niya iyon, sinagot ni Li Ximing ang isang tawag sa telepono. Hoy, punta na ako dito, nakuha mo na ba yung sisiu para sa akin? Kuya Ming, huwag kang mag-alala, tinali na natin siya, sayo na yung sisiu na yan, balita ko hindi pa siya nai-inlove F asterisk C. Kalahating buwan na akong nakasquat sa guardhouse, ang tagal ko nang hindi nagagalaw ng babae, mag-i-enjoy ako buong gabi, hahaha. Tumitawa si Li Ximing sa banyo. At ngayon, ay nakatayo si Omi sa silid ni Li Ximing, naghihintay kay Li Ximing na matapos ang kanyang paliligo. Nakakatawa na gusto pa rin ni Li Ximing na maglaro buong gabi. Hindi nagtagal, natapos ni Li Ximing ang kanyang paliligo. Humihiging ng isang kanta na may tuwalya sa kanyang katawan at lumabas ng banyo. Kalahating buwan bago ang hatol, si Li Ximing ay nanatili sa detention center kaya kalahati. Nang buwan nang hindi nabubunggo ang isang babae, si Li Ximing ay kakalabas lang ngayon, siya ay may hawak na apoy, at siya ay nasa isang masayang kalagayan, handa na to have fun tonight, so, may palihi. M siyang pinapunta at hulihin ang magandang dalagang matagal na niyang pinagnanasaan. Pumunta si Li Ximing sa cloakroom at naghanda para magbihis, ngunit bigla niyang naramdaman ang isang taong nakat. Ayos sa sulok ng silid at mabilis na inikot ang kanyang ulo upang tumingin. Siguradong nakatayo sa sulok ang isang nakamaskara na itim na lalaking nakasuot ng panggabing damit. Ah, nagulat si Li Ximing. Ikaw, sino ka? Abala sa pagtatanong si Plum. Pa. Sa sumunod na segundo, tinapik ng daliri ni Omi ang balikat ni Li Ximing, naramdaman ni Li Ximing na namamanhid ang kanyang katawan at gustong sumigaw. Ngunit naging paus ang kanyang boses pagkatapos dumaan sa kanyang lalamunan, kaya hindi siya makasigaw kahit na ano, ang tanging magagawa niya ay tay, tulong. Sa kasamaang palad, ang gayong maliit na paus na boses ay maaaring hindi marinig sa parehong silid, pabayaan ang isa pang silid. Sino ka? Tumingin si Li Ximing kay Omi nang may sakit. Sabi ni Omi, Li Ximing, sagutin mo nang tapat ang tanong ko, o masasaktan ka. Si Li Ximing ay nasa matinding sakit ngayon, ang kanyang katawan ay manhid na hindi siya makagalaw, ang kanyang lalamunan ay tuyo na nap unit. Tumango si Li Ximing sa sakit. Tanong ni Omi, sino ang babaeng sinabi mo lang sa telepono na tinali mo? Paos na sinabi ni Li Ximing, oo, si Wenki. Saan siya ginagapos ng iyong mga tao sa sandaling ito? Sa Excelsior Hotel.
sa ang kwarto sa hotel. Matalinong natuto si Omi at talagang alam niya kung aling si Lid ang itatanong, na natutunan niya nang tanungin siya ni Shu Meichen kanina at tinanong siya kung S. Ang si Lid siya nakatira sa gusaling iyon sa kapitbahayan ng Song Tao. 108. Mabuti, dahil ang iyong kaalaman ay nagligtas sa iyo mula sa isang masakit na pagkain bago ka naging invalid. Ano, bago ka maging invalid? Hindi makapaniwalang tumingin si Lee Zim-ing kay Omi. Omi nodded, tama, mga katulad mo, hindi para maging invalid ka, sorry talaga sa sarili mong konsensya, nagtanong ka lang, di sina. Sadyang narinig mo na nang kidnap ka na naman ng babae, mukhang gagahasain mo rin siya, hehe, kayong mga tao, talagang masasamang gawa, ang Diyos ay hindi matitiis, ako ay isang talunang pulang alikabok, ngayong gabi. Katarungan para sa mga nabiktima ninyo, gawin kayong invalid, at pagkatapos ay gawing katibayan ng mga krimen ng mag-ama ay ibinigay sa pulisya para mabigyan ka ng hustisya. Ano? You are a lost cause. Idinilat ni Lee Zim-ing ang kanyang mga mata, one the fit red dust na kilala niya, isang wannabe burglar, na balitaan kong napakagaling niya sa martial arts. Oo, ako ay one the fit red dust. Pumunta ako dito ngayong gabi para hanapin ka. Sabi ni Omi. Si Lee Zim-ing ay nabulag, ang maalamat na wannabe burglar ay talagang dumating upang mahanap siya. Hindi ba ikaw ay dalubhasa sa pagnanakaw ng mga bahay? Bakit mo ako hinahanap? Natatakot na tanong ni Lee Zim-ing. F**k, nadalubhasa sa pagnanakaw ng mga tahanan, ninanakawan ko ang mayayaman para matulungan ang mahihirap habang hinahanap kita. Naghahanap ako ng hustisya para sa iba. Lee Zim-ing, alam mo ang kasamaan na ginawa mo sa iyong sarili, ngayon gagawin kitang invalid kapag natalo ako, at ipaubaya sa pulis ang iba. Ah, nagpanik si Lee Zim-ing. Parang hindi man lang makapaniwala na totoo ito, ngayon lang siya napawalang sala, nagpigil siya ng kalahating buwan at papakawala na ngayong gabi, paano siya magiging invalid? Nakita ni Omi ang hindi gustong mga mata ni Lee Zim-ing at tumawa, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong umahan sa buhay na ito, kailangan mong maghintay sa kabilang buhay, hahaha. Nang inag ang katawan ni Lee Zim-ing at sa hirap, itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro si Omi, ikaw, wala kang karapatan na pilayin ako. Wala ka rin karapatang manakit ng iba, hindi kita pinatay, sapat na ang kabaitan. Ayoko lang madumihan ang sarili kong mga kamay, hindi ka pa karapat dapat na mamatay sa aking mga kamay, ngunit lumingon, hindi maiiwasan ang pagiging invalid mo, iligtas ka mula sa pagba. Balik upang hagupitan ang iba pagkatapos mong makalabas sa kulungan. Ayaw ni Omi na makipag-usap ng walang kaparekon kay Lee Zim-ing, itinuro ang kanyang daliri sa isang tiyak na punto sa katawan ni Lee Zim-ing. Puff puff puff. Ang mga meridian sa katawan ni Lee Zim-ing ay nasira sa sarili. Ang natitira ay naiwan sa pulisya. Kabanata 71. Hindi kaagad umalis si Omi dahil ang ama ni Lee Zim-ing na si Lee Ching-yuan. Nalaman ni Omi na hindi rin siya mabuting tao kahit na 10,000 beses na mas pasaway kaysa kay Lee Zim-ing. Nagpadala si Lee Ching-yuan ng isang tao upang gawin ang isang bagay sa asawa ni Zhang Li. At mukhang hahayaan niya ang asawa ni Zhang Li na magpumiglas sandali sa ospital at pagkatapos ay mamatay, hilahin si Zhang Li pababa upang si Zhang Li ay walang lakas na umalis sa City Hall para manggulo. Sa ganitong mga aksyon at malisyosong intensyon, malaya pa rin mamuhay ang mga ganoong tao, kinailangan ni Omi na maghinala sa mga butas sa mga batas ng mundong ito. Ngunit ang ganitong bagay ay hindi nag-abala si Omi. Ginawa lang niya ang gusto niya, gawin. Huling damaykit si Omi sa dingding sa labas, hinahanap ang silid ni Lee Ching-yuan. Sa damuhan sa ibaba ng villa, mayroong doll. Awang Tibetan Mastiff na nakahandusay sa lupa, nang tila naramdaman ng mga Mastiff ang presensya ni Omi at naghahanda silang umungol. Agad na hinaila pababa ni Omi ang dalawang tiles. Swoosh! Agad na, pumaon ang dalawang tiles sa ulo ng dalawang Mastiff at namatay ang dalawang Mastiff bago pa man sila makagawa ng tunog. Napabuntong hininga si Omi, hindi siya nasisiyahan sa kanyang kasalukuyang kasanayan sa martial arts. Ngunit kahit na ang mga Mastiff ay nadetect ang kanyang pag-iral, kung ito ay ang kanyang mga dating martial arts na kasanayan, ang Diyos ay hindi alam ito. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Omi sa isa pang kwarto. Ito ay tiyak na silid ni Lee Ching-yuan. Gayunpaman, si Lee Ching-yuan ay nakatulog na. May isang babae na nakahiga sa tabi ni Ching-yuan Lee, at ito ay ang kanyang asawa. Lumakas ang panloob na lakas ni Omi, at isang maliit na bugzo ng hangin ang umiihip sa silid. Nagising si Lee Ching-yuan mula sa kanyang pagtulog habang ang kanyang asawa ay tulog pa rin, duh. Ilbinaril na ni Omi ang kanyang asawa na walang malay. Nagulat si Lee Ching-yuan nang makita niya ang taong nakatayo sa kanyang silid. Sino ka? Nataranta si Lee Ching-yuan at nagtanong. Sinabi ni Omi, maaari mo akong tawaging One the Fit Red Dust. One the Fit Red Dust. Hindi ba ikaw ang bumangga sa bahay?
Exactly. Labis na nanlumo si Omi, hindi niya nagustuhan ang term na house robber, parang W. Alang naniniwala na ninanakawan niya ang mayayaman at nagbibigay sa mahihirap, lahat sila ay tinatrato siyang barker ng pagnanakaw ng bahay, no wonder police, buong lakas nilang hinahanap siya. Anong ginagawa mo sa bahay ko kung hindi ka nagnanakaw ng mga bahay? Sinabi ni Omi, kung saan may kawalang katarungan, nandyan ako. Teaching Yuan, binaliwala mo ang buhay at ginawa mong patayin ng mga tao ang asawa ni Zhang Dali. Isang masamang gawa, aminin mo ba ang iyong pagkakasala o hindi? Galit na galit si Li Qingyuan, ano ang gusto mo? Narito ako upang humingi ng hustisya para kay Zhang ng buong lakas. Omi, hustisya. Nagbago ang mukha ni Li Qingyuan, naisip niya lang na narito siya para pagnakawan siya. Si Li Qingyuan ay malapit ng sumigaw, ang kanyang bodyguard ay natutulog sa tabi ng bahay at isang martial arts expert. Gayunpaman, may biglang puwersang yamakap sa kanyang balikat, at si Li Qingyuan ay hindi makasigaw, ang kanyang boses ay naging sobrang paos. Hindi mo na kailangang magpumiglas pa. Dahil nandito na ako, wala nang paraan para patuloy kang maging malaya at masaya ngayon. At saka, ang mga meridian ng iyong anak ay ganap na nasira, nagiging isang invalid na hindi kayang alagaan ang sarili. Hindi ba dapat kasama mo siya? Ano, anak, ikaw? Oo. Bago ako dumating sa iyong silid, nabagsak ko na ang mga meridian sa buong katawan ni Li Ziming. Hindi. Ang boses ni Li Qingyuan ay namamaos at puno ng galit habang siya ay sumisigaw. Kung alam mo kanina, bakit mo gagawin yun, hindi ka nagseseryoso sa iba, ganun din, hindi ka rin sineryoso ng iba, people versus. Ang mga tao ay napakapata sa kanilang mga sarili. Halimbawa, sa ngayon, ikaw ay parang asong dayami sa aking paningin, dahilan upang wala akong pagnanais na igalang ka. Umiyak si Li Qingyuan, hindi mo ginawa yon sa akin. Che, may karapatan ka bang sakta ng pamilya ni Zhang Li? Marami pang ibang tao na hindi ko kilala. Hindi. Gustong magpumiglas ni Li Qingyuan. Itinuro ni Omi ang kanyang daliri. Paf! Ang mga meridian sa katawan ni Li Qingyuan ay pinutol tulad ng kanyang anak, nakuha niya ang kanyang kabayaran, syempre, ito ay kabayaran lamang ni Omi, na sinundan ng gantimpala ng pulisya. Sa pagkakataong ito ay may sapat na ebidensya, gaano man kahirap ang kanyang relasyon, ay, hindi siya makakatakas sa batas. Syempre, hindi mangyayari para kay Omi na pribadong putulin ang kanyang mga meridian. Ngunit si Omi ay nakagawa pa ng isang pagnanakaw, bakit siya matatakot sa isa pang krimen? Napabuntong hininga si Omi. Tumingin si Omi sa babaeng natutulog pa rin sa kama, umiling. At sa katahimik na umalis. Naalala ni Omi ang babaeng itinali ni Li Ziming sa hotel at maglalaro magdamag ngayong gabi, at walang magawang bamaantong hininga, tila hindi patapos ang mga bagay. At least pumunta ka at iligtas ang inosenteng babaeng iyon. Siyempre, ang kriminal. Ang ebidensya tungkol kay Li Ziming at sa kanyang anak na kinunan ngayong gabi ay kailangang ibigay sa Public Security Bureau. At ngayon, sa silid ni Li Qingyuan, nagising ang asawa ni Li Qingyuan mula sa kanyang pagtulog. Binuksan ng asawa ni Li Qingyuan ang lampara sa gilid ng kama, at nang makita niya itong asawa, sumigaw siya. Ano ang nangyayari sa iyo? Ang asawa ni Li Qingyuan ay sumigaw sa takot, agad na bumangon, at pumunta sa katabing silid upang tawagan ang lalaking iyon. Hindi nagtagal. Tumating ang ilan sa mga tauhan ni Li Qingyuan at sumugod at agad na tumawag ng pulis. Gayunpaman, sa sandaling iyon, muling narinig ang sigaw ng asawa ni Li Qingyuan mula sa silid sa itaas. Ilan sa kanyang mga tauhan ay nagmadaling umakyat sa hagdanan sa takot. Nakita nila na si Li Ziming, tulad ng kanyang ama, ay hindi gumagalaw sa kama, tulad ng kanyang ama, na nauseayang din. Hindi nagtagal, dumating ang pulis. Sa kalagitnaan ng gabi, nauseayang si Li Ziming at ang kanyang anak, at karapat-dapat din ito, alam din ng pulisya na si Li Ziming at ang kanyang anak ay hindi mabubuting tao, at hindi nakikiramay sa kanila. Captain! Dali, halika dali, lumitaw ang One Defeat Red Dust, napilayan niya si Li Ziming at ang kanyang anak sa kalagitnaan ng gabi. Nahihirapan si Xu Mei Chen dahil dala. Buwang araw na ang lumipas mula noong ninakawan ng One Defeat Red Dust ang bahay, at hiniling sa kanya ng direktor na arestuhin ang One Defeat Red Dust sa loob ng 3 araw, ngunit malapit na itong mag-expire. At One Defeat Red Dust ay nowhere to be seen, napag-alaman na rin ng pulisya kung may ebidensya na may kinalaman ang biktima sa alinman sa mga krimen. At sa sandaling ito, lumitaw si Omi sa isang hotel, medyo gutay-gutay si Omi. Hindi siya makakapasok ng hayagang mula sa lobby ng hotel upang iligtas ang mga tao dahil madaling ilantad ang kanyang sarili. Li Ziming mag-ama, ang pulis ay tiyak na siya sa atin. Dapat malaman na ito ay isang pagkatalo pulang alikabok na gawin, ang pulis na nais sa kanya, Omi ay hindi maaaring gusto ng gulo.
No choice, makakalusot lang si Omi sa hotel room 908, pero, Omi on the outside wall. Hindi madali ang paghahanap ng hotel room 908. Sa sandaling ito, sa kwarto ng hotel siyam naraan at walo. Nakahiga sa sahigang isang matapang na babae na may makapal na katawan, na nakasuot din ng isang profesional na damit ng babae, na nakatali ang mga kamay sa likod, may itim na tela sa ulo, nakatatak pa rin ng tape ang bibig, at natural, hindi na kailangang sabi, nakatali din ang mga paa niya. Sa kwartong ito, may nakaupo ding tatlong lalaki, itong tatlong lalaking ito ay naninigarilyo at nagkukwentuhan. Napatingin ang isa sa mga lalaki sa babaeng nasa sahig at sinabing, "Damn. Ang ganda rin ng katawan ng babaeng ito, kung magpapatuloy ito, hindi na talaga ako makatiis, hindi ko na talaga kaya, kabanak 72. Sabi ng isa, ikaw, kahit hindi mo mahawakan, kailangan mong hawakan, babae ito ni Ming. At magiging cool si Ming pagdating niya mamaya. Pero, ang ganda at sexy nitong sisiu at nakahiga na naman sa sahig, hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Hindi ka takot mamatay na hawakan siya. Balita ko virgin pa ang sisiu na ito, masisira ka agad kapag nahawakan mo siya, kung hindi, hindi bale na tayong dalawa o tatlo ay may magandang oras bago dumating si Ming, maaaring hindi alam ni Ming. Ngunit ang isang birhen ay hindi uobra, f**k, sabi mo sa babaeng ito, I heard 22 years old, graduated from college, how to steal virgin ah. Naku, mas malinis ang ilang tao. Ang pangalan ng babaeng ito ay Wenchi, siya ay 22 taong gulang at katatapos lamang ng kolehiyo. Pagkaraang makapagtapos ng kolehiyo, umasa siya sa suporta ng kanyang mga magulang pati na rin sa kanyang sariling kakayahan upang magbukas ng kumpanya ng pananamit, at ngayon ay nagsisimula pa lamang ang kumpanya sa pag-alis, kaya't gabi-gabi siyang nagtatrabaho ng mag-isa. Hindi siya nakahanap ng nobyo sa lahat ng mga taon na ito. Hindi dahil sa demanding siya, ngunit hindi pa niya nakikilala ang sinumang interesado siya. Ngayong gabi, huli siyang umalis sa kumpanya gaya ng dati, ngunit hindi niya inaasahan na pagdating niya sa underground na garahe ng gusali at paglabas ng pinto ng elevator sa -2 floor, isang itim na bag ang biglang nagpatong sa ulo niya. Pagkatapos noon, dinala siya rito. Si Wenchi ay hindi isang iyakin na babae, palaging pinapalamig ang kanyang ulo. Gayunpaman, sa ganitong sitwasyon, siya ay isang mahinang babae, wala siyang magagawa para palamigan ang kanyang ulo dahil hindi man lang siya makapagsalita o maaari pa rin siyang makipag-ayos sa ilang mga kidnapper. Alam ni Wenchi na mukhang gusto lang ng kabilang partido na matulog kasama siya nang hindi nalalaman. Habang nakikinig si Wenchi sa mga kidnapper, hindi napigilan ng isa sa kanila na subukang lumapit at galawin siya ng ilang beses dahil masyado lang natutukso si Wenchi, ngunit pinigilan siya ng dalawa pa. Si Wenchi ay natakot sa mangyayari ngayong gabi. Sa ngayon, kinasusuklamen ni Wenchi kung bakit hindi siya umibig sa high school at kolehiyo at binigyan siya ng unang gabi o kahit man lang sa lalaking minahal niya. Sa halip na ngayong gabi, ay kunin ng puwersa. Sa kasamaang palad, walang pinagsisisihan. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro, sinubukan ni Wenchi ang lahat. Ngunit walang paraan upang mailigtas ang sarili, at kalmado rin siyang nagsimulang bumagsak sa loob, ngayon lang umaasa siya na ang kidnapper, na hindi pa dumarating, ay iiwan siyang buhay pagkatapos niyang dungisan siya. Dalawang linya ng luha, walang kamalay-malay na dumula sa gilid ng mga mata ni Wenchi. Inaasahan ni Wenchi na mayroong isang himala sa mundong ito, na may isang taong lalit. O nang wala saan at magliligtas sa kanya. Nanumpa si Wenchi na kung may makapagliligtas sa kanya sa sandaling ito, papakasalan niya ito. Sa kasamaang palad, ito ay isang panlilin lang lamang sa kanyang kawalan ng pag-asa. Habang iniisip ito ni Wenchi, mas lalong sumasakit, at mas lalong tumulo ang mga luha, ngunit hindi siya sumigaw, dahil sa pag-iyak ay maaaring mawala ang pagkakahawak sa kidnapper na hindi makatiis na hawakan siya. Kumapang si Omi at humiga sa labas ng dingding ng hotel na walang ingay. Ang lugar kung saan nakahiga si Omi ay ang 9th floor ng hotel, hindi alam ni Omi kung aling kwarto ang room 908. Kaya sa tunog lang at iba pang paraan para matukoy niya. Sa sandaling ito, nang dumaan si Omi sa panlabas na dingding ng isa sa mga silid, narinig niya ang paghinga ng apat na tao sa loob at narinig din ang isang tao na nagsabi, bakit hindi pa dumarating si Ming? Huwag kang mag-alala, dapat nandito na siya kaagad. Mula sa paamano ay nakita na ni Omi ang babaeng nakagapos sa sahig, sa wakas, nahanap ko na. Agad namang tumalon si Omi. Sino ito? Napatingin agad ang tatlong kidnapper kay Omi. Bamantong hininga si Omi, lang, anong lakas ng loob mong pagnakawan ang mga anak ng bayan? Ngayon sisirain ko ang isang daliri mo, sana maalala mo ang leksyon ngayon, baguhin mo ang iyong masasamang ugali at kumilos ng maayos sa hinaharap. Pagkasabi nun, hinagis ni Omi ng kutsilyo sa kamay. At dumaan ang punyal sa harap ng tatlong kidnapper, at sa sumunod na sandali, magkakadikit na ang tatlong daliri.
Nahulog ito sa sahig. Ah, agad na tumili ang tatlong kidnapper. Bawat isa sa kanila ay nabali ang isang daliri. Papa, agad na sumugod si Omi at nawala ng malay ang tatlong kidnapper. Ang babaeng nakahandusay sa lupa ay pilit na nagpupumiglas na parabang nakakita siya ng pag-asa ng pagliligtas. Kumakbang si Omi at kinalas ang itim na talukbong sa ulo ng babae, at nang makita niya ang mukha ng babae, talagang nabigla si Omi, napakagandang babae, no one. Terdesperado si Lee Siming na kidnapin siya at pumunta sa hotel for a good time. Hindi. Tumingin ang babae kay Omi at hinihimas-himas, ngunit sa kasamaang palad ay naka-blindfold na si Omi. Pinunit ni Omi ang tape sa bibig ng babae. Salamat, Enron. Nailigtas ang babae at napaluha sa pasasalamat, pinagpapantasyahan niya kung may milagro, hindi niya akalain na may mahuhulog talaga mula sa langit at magliligtas sa kanya. Bahala ka, libre mo na, pwede ka nang umuwi. Tinalas ni Omi ang tali sa katawan ng babae. Tuwang-tuwang ibinagsak ng babae ang kanyang sarili sa katawan ni Omi at umiyak, salamat po. Ang babae ay nailigtas, hindi sigurado kung siya ay nasa sabik o nalulungkot, ang kanyang dating lakas ay bumagsak at siya ay umiyak ng malakas. Gayunpaman, itinulak siya ni Omi at sinabing, hindi ka pa rin tumatakbo. Maghintay hanggang sa magising ang tatlong taong ito. Gayunpaman, ang babaeng ito na tinatawag na Wenchi ay hindi tumakbo, at agad na kinuha ang lubad at itinali ang tatlong tao. Medyo nagulat si Omi. Medyo kalmado ang babaeng ito, kung sino pa mang babae ay ayaw niyang umalis agad sa lugar na ito at tumawag ng pulis, pero ginapos muna niya ang mga kidnappers. Iginapos ni Wenchi ang tatlong kidnapper, at saka lang siya tumingin kay Omi at gustong itanong ang pangalan ng lolo. Gayunpaman, ang silid ay wala na sa pigirya ni Omi. Nagulat si Wenchi, anong eksperto, sino siya? Bakit niya ako iniligtas, bakit niya nalaman na nandito ako? Makalipas ang kalahating oras, nakauwi na si Don at nakatulog, na parabang walang kinalaman ang gabi sa kanya. Gayunpaman, ang nangyari ngayong gabi ay nakatakdang maging isang gabing walang tulog para sa ilang tao. Makalipas ang isang oras, sa hotel, dinala ng ilang pulis ang tatlong kidnapper na bali ang mga daliri sa kotse ng pulis. Si Wenki at ang kanyang mga magulang ay nakatayo sa gilid. Mukhang galit na galit ang ama ni Wenki. Sino ang naglakas loob na hawakan ang aking anak na babae? Sinabi ni Wenchi, Tay. Ngayon lang ako nakatanggap ng mga salita mula sa tatlong kidnapper na iyon, ito ay anak ni Li Qingyuan, si Li Ziming. Ano? Ang anak ni Li Qingyuan. Ang ama ni Wenchi ay napuno ng galit, gayunpaman. Si Li Qingyuan ay hindi madaling pukawin, si Li Qingyuan ay may relasyon sa tatlong pangunahing irregular na puwersa ng Linjiang City, ang Hualongtang, at ang panganay na anak ni Li Qingyuan, si Li Zaiden, ay higit na isang pigirya. Ang ina ni Wenchi ay nagtanong ng may nararamdamang puso, Chichi, sino ang lalaking nakaitim na nagligtas sa iyo? Hindi ko alam. Nagpasalamat si Wenchi nang hindi pa siya naligtas. Sinabi niya sa kanyang sarili na kung may makapagligtas sa kanya, tiyak na pakakasalan niya ito, bagamat masyado siyang desperado na magpantasya ng ganoon sa ang oras, ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ang pantasya. Sa kanyang puso, sinabi ni Wenchi, lalaki na nakaitim, wala akong pakialam kung sino ka, basta't pinapayagan akong mahanap ka, tiyak na papakasalan kita. At umaasa ako na muli kitang makilala. Niyakap ni Wenchi si Omi sa oras na iyon, kaya naramdaman ni Wenchi na ang lalaking nakaitim ay mahigpit ang kalamnan, malinaw na mga buto, at napakalakas ng hangin ng kabataan. Tiyak na isang binata, hindi hihigit sa 30, ang puso ni Wenchi ay nagnanais na makilala muli ang lalaking nakasuot ng itim, at ipinangako niya na kahit anong hitsura ng lalaking iyon na nakasuot ng itim. Handa siyang pakasalan ito, again, nakita rin ng lalaking nakaitim ang kanyang kagandahan at figure, ngunit wala siyang ginawang kalapastanganan, ni hindi siya natuwa sa kanya. Naniniwala si Wenchi na ang lalaking nakaitim ay talagang may mataas na moralidad, kabanata 73. Sa oras na ito, sa isang construction site na hindi kalayuan sa Bayun Middle School. Sa loob ng madilim na construction site building, may tatlong nakatali na batang lalaki na nakakadena sa isang sementadong haligi. Oh, hindi napigilan ni Kao Yan ang umiyak dahil ginapos siya ni Omi noong hapon. Wala pang nakaligtas sa kanila hanggang ngayon. Kuya Yan, anong oras na ngayon? Gutom na ako, madilim ang paligid at wala akong makita, takot na takot ako. Umiyak din ang isa sa mga nakababatang kapatid ni Kao Yan. Ano ang dapat nating gawin? Kailangan ba talaga nating maghintay hanggang sa magsimula ang iyong construction site bago tayo matagpuan? Omi, hindi pa ako tapos sa iyo. Sigaw ni Kao Yan. Ang kanyang katawan ay nanlalamig at nagugutom, hindi pa siya nakaranas ng ganitong uri ng krimen. Kuya Yan, nabalitaan kong may namatay itong construction site mo ilang araw na ang nakalipas. Kaya hindi na umaandar, di ba? Baka may multo ah.
Nang inag ang katawan ni Kao Yan at sinabi sa takot, huwag mong sabihin yan, walang multo sa mundong ito. Kuya Yan, construction site ito ng pamilya mo. Paano kung hinahanap ka ng mga unjustly dead migrant workers, takot na takot ako, baka nasa likod natin yung unjustly dead migrant workers. Ang isa pang maliit na kapatid na lalaki ay abala sa pagsasabing. Mga kapatid na multo, huwag mo akong hanapin ah, hindi ito ang aking pagtatayo ng bahay ah. Nang inig si Kao Yan sa buong katawan at lamingga-lingga, inabot ang kamay at wala siyang nakita. At naalala ang aksidenteng nangyari sa construction site na ito ilang araw na ang nakakaraan, bigla itong kilabot. Paano kung talagang lumabas ang mga hindi makatarungang pinatay na? Mga migranteng manggagawa na hinahanap siya. Oh, Omi, napupuot ako sa iyo. Sigaw ni Kao Yan sa takot na kinasusuklaman si Omi hanggang sa utak ng kanyang mga buto. Kinabukasan, nagising si Omi, naghilamos ng mukha at nag-toothbrush. Pagkatapos ay kumain ng almusal at naghanda para sa paaralan, tila nakakalimutan ang mga pangyayari kagabi. Habang kumakain ng almusal si Omi, ang TV sa dingding. Nang silid kainan ay naglalaro ng balita sa umaga, at hindi kumukurap na nanood ng balita si Liana. Sa alauna ng umaga ngayon, ang huling pagnanakaw, ang tumalo sa pulang alikabok na nagsasabing nina. Awan niya ang mayayaman para tulungan ang mga mahihirap, sa wakas ay muling nagpakita at gumuho ang mga Meridian ng sikat na negosyante ng Linjiang City na si Li Qingyuan pati na rin ang kanyang anak na si Li Ziming. Na ginagawang invalid ang kanilang mag-ama na hindi kayang alagaan ang sarili, panoorin natin ang live na ulat. Lumipat ang screen ng TV sa eksena at itinuro ng isang reporter ang isang silid at sinabing. Ito ang pinangyarihan ng krimen, kagabi bandang 1 AM, si Li Ziming ay napilaya ng kanyang mga meridian at bumagsak sa sahig na ito, hindi makagalaw, may kapansanan habang buhay. Ayon sa diktasyon ni Li Ziming at ng kanyang anak, ang lalaking nakaitim ay nagclaim na siya ay isang tal-unang pulang alikabok, interviewin natin ang sinabi ni Interpol Chief Xu Meichen. Isang babaeng pulis na nakasuot ng uniforme ng pulis ngunit hindi maitago ang kanyang mainit na katawan at may malaanghel na mukha ang lumabas sa screen, si Xu Meichen iyon. Nakita muli ni Omi si Xu Meiqiu. Iyan sa TV at kinailangan niyang mamangha dito, ang mainit na sisiw na ito ay maganda talaga, hindi lang masyadong malumanay. Napakasama ng mukha ni Xu Meichen, ang huling pagkakataon na ang isang pag. Katalo na Red Dust Burglary ay nawala pa rin at ngayon ay dumating upang aksayahin ang mga tao, ngunit pati na rin ang hustisya, ngunit sa pagkakataong ito si Xu Meichen ay hindi masyadong naiinis. Dahil hindi rin niya gusto si Li Ziming at yung anak niya, they have this ending, but also deserved it, of course, she is a police, deserved this, and can only say in her heart. Team Xu, nabalitaan kay. Ong nandito ka buong gabi at nag-iimbestiga, may pag-unlad ka na ba? Tanong ng reporter. Sinabi ni Xu Meichen, ang bastos na ito, minamaliit ko siya, tila ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay mas mataas kaysa sa inaasahan ko. Na walang naiwan sa kanya. Huling beses na isang tal-unang pulang alikabok ang nagnakaw ng higit sa 3 milyon, nagbanta na ninakawan ang mayayaman upang tulungan ang mga mahihirap. Habang sa pagkakataong ito ay nagbabantang iunat ang Justice Chang, ano sa palagay mo? Tulad ng alam mo, si Li Ziming ay pinawalang sala ng korte kahapon, sa tingin mo ba ay may anumang koneksyon sa pagitan ng dalawang pangyayari? Nagsalubong ang mga kilay ni Xu Meichen bilang isang pulis, hindi niya masyadong maibigay ang kanyang personal na opinyon sa mga ganitong bagay. Sinabi ni Xu Meichen, tungkol sa pagiging patas ng hatol sa kaso ni Li Ziming, hindi ako magkomento tungkol dito, wala itong kinalaman sa nilalaman ng aking trabaho. Alam ko lang na ang aking tungko. Rin ay protektahan ang kaligtasan ng mga mamamayan ng lungsod ng Linjiang. Ang magnanakaw na ito, One Defeat Red Dust, na nagpapantasya na siya ang sagisag ng katarungan, ay lumabag sa batas, at gagaw. Inko ang lahat para dalhin siya sa hustisya. Tumingin si Liana sa TV at sinabing, na-scrap pa nga si Li Ziming pero dapat maraming tao ang sumusuporta sa One Defeat Red Dust sa pagkakataong ito. Ngumiti si Omi, Miss. Sa tingin mo rin ba dapat i-scrap si Li Ziming? Sinabi ni Liana, walang kinalaman sa akin, hindi magandang bagay si Li Ziming at tiyak na hindi rin magandang bagay ang One Defeat Red Dust. Bakit, Miss? Hinahangaan ko ang masiglang espiritu ng One Defeat Red Dust. Matapang nasabi ni Omi, hinahangaan ang sarili. Kahit anong krimen ang ginawa ni Li Ziming, walang karapatan eh. Ng mga pribadong individual na tanggalin ang kanyang mga meridian, kung ganito ang lahat sa mundo, matagal na sanang magulo ang mundo, walang mga patakaran. Hindi ako sang-ayon kay Miss, sinusuportahan ko pa rin ang One Defeat Red Dust. At ipinagmamalaki ko siya. Napaawang ang bibig ni Omi. Hindi sumang-ayon si Liana kay Omi, at tumalikod din ang gilid ng kanyang bibig sa pakikipag-usap kay Omi.
Sa sandaling ito, ang buong lungsod ng Linjiang ay kumukulo sa balita tungkol sa isang pagkatalo ng pulang alikabok na Samaire kay Li Ziming at sa kanyang anak. Pagkatapos kumain, kanya-kanyang nagman. Eho si Naomi at Lionel papunta sa paaralan. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang kotse at tingnan kung magandang ideya na tingnan ang kotse. Si Simran at Liang Ying ay naglalakad palabas ng eskinita. Naghahanda na sumakay ng bus papunta sa paaralan at nag-uusap sila habang naglalakad. Shener, nakakapanabak na gumising ngayong umaga at makita ang mga balita mula sa maagang oras kagabi. Well, ang One Defeat Red Dust ay talagang isang mahusay na mandirigma, ninakawan ang mayayaman at tumutulong sa mahihirap, at itinataguyod ang hustisya, nang imbitahan namin si Omi sa tanghalian kahapon. Iniisip ko na mabuti kung may lalabas para gumawa ng hustisya pero hindi ko inaasahan na may lalabas talaga. Sinabi ni Liang Ying, oo, maraming tao ang nagbabahagi ng aming mga iniisip. At nakakatuwang makita ang balitang ito. Gayunpaman, marami rin ang nakadarama na mali ang ginawa ng One Defeat Red Dust at iniisip na pinatay niya ang kanyang sarili, Zuan, ano sa tingin mo? Umiling si Simran, hindi ko maintindihan. Ngunit hindi ako naniniwala na ang One Defeat Red Dust ay maling akusahan ang mabubuting tao at aalisin ang kanilang ama at anak, dapat may dahilan iyon. Bueno, kahit na maraming tao ang nagsabi na ang One Defeat Red Dust ay masyadong walang awa, naniniwala din ako na ang One Defeat Red Dust ay isang mabuting tao. Si Omi ang nag-drive ng BMW papunta sa school. Halos lahat ng tao sa paaralan ay tinatalakay si Li Ziming at ang pagpapawalang bisa ng kanyang ama, at si Omi ay hindi lumahok sa talakayan upang hindi magbunyag ng anumang mga bakas na laman na. Siya ay isang pagkatalo ng pulang alikabok, tiyak na hindi maaaring umupo sa silid-aralan ng kasing dalinang ngayon, magtrabaho upang matalo, kailangan ding tumakas, marahil ay madamay pa si Liu Chenming. Bihira para kay Omi na tumira sa mundong ito sa isang saglit. Hindi nagtagal na tapos ang unang klase ng umaga, at ginugol ni Omi ang buong klase sa paglalaro ng kanyang telepono, nagsusumikap na. Tubusang maunawaan ang mundong ito sa lalong madaling panahon, Kabanata 74. Sa sandaling ito, sa isang tiyak na luxury villa sa Linjiang City. Si Cao Yan ay naligo. Si Cao Yan ay iginapos ni Omi sa construction site kahapon hanggang alas 4 ng umaga, pagkatapos ay iniligtas siya ng kanyang pamilya pabalik sa kanyang tahanan. Pumaba si Cao Yan at natagpuan ang higit sa isang dosenang tao na nakaupo sa sala, ang kanyang mga magulang. Mga tiyuhin at mga tiyuhin ay lahat ay may malamig na mukha, isang kakaibang kapaligiran sa sala. Yan yan, hindi ka pa ba matutulog? Tutal, alas 5 na nan. Gina, iligtas ka sa bahay ng madaling araw at ilang oras ka lang nakatulog. Nahihirapang sabi ng ina ni Cao Yan. Kinagat ni Cao Yan ang kanyang mga ngipin, hindi ako makatulog, pinahirapan ako ni Omi, paano ako makakatulog? Kung papasok ako sa paaralan ngayon. Bago bumangon si Cao Yan, ang ama ni Cao Yan at ang iba pa ay nag-uusap sa sala tungkol sa bagay na ito, at ang mga kahihinatnan ay inaasahang magiging malala. Oo nga, galit na sinabi ng ama ni Cao Yan, yung si Omi, na itinali ang anak ko sa construction site, hindi dapat itigil ang bagay na ito. Sinabi ni Cao Yan, Tay, ako na mismo ang magsosolve sa bagay na ito. Ayaw ni Cao Yan na magpadala ang kanyang pamilya ng mga eksperto sa paaralan para tulungan siyang linisin si Omi sa ngayon, pagkatapos ng lahat, kung alam ito ng ibang mga kontrabida. Siguradong tatawanan sila, ang mga hallowed campus villains, pero napakawalang kwenta niya. Yan yan, hindi mo ba sinabi na mas magaling ang martial arts ni Omi kaysa sa iyo? Paano mo ito aayusin? Bamantong hininga si Cao Yan, maraming tao sa paaralan na ang kasanayan sa martial arts ay mas mahusay kaysa sa akin, nabuli na ba ako dati? Papasok ako sa paaralan. Nagmaneho si Cao Yan palayo sa bahay. Pagkaalis ni Cao Yan, sinabi ng tiyuhin ni Cao Yan, hindi hinahayaan ni Yan Yan na madamay ang kanyang pamilya sa kanyang paaralan, ngunit hindi namin maaring hayaan na si Omi na iyon ay mabuli kay Yan Yan Inimbestigahan ko na si Omi ang campus bodyguard na kinuha ni Liu Chenming para sa kanyang anak, paano kung tawagan si Liu Chenming at katok siya, kung hindi pa rin marunong magsisi si Liu Chenming. Huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos niya sa mall. Tumanggo ang ama ni Cao Yan at agad na nalaman ang numero ng telepono ni Liu Chenming, lahat ay isang kagalang-galang na figure. Kaya madaling mahanap ang numero ng telepono ni Liu Chenming. Hello, hello, sino nandyan? Mabilis na kinuha ni Willow Chenming. Ginoo, Liu, ako ito, Cao Zilang. Bahagya, nang nagulat si Liu Chenming nang marinig na ang kabilang partido ay si Cao Zilang, karaniwan ay wala silang gaanong pagkakaibigan at hindi nagtutulungan sa mall. Hello hello, bakit bigla akong hinahanap ni CEO Cao? Si Willow Chenming ay abala sa pagiging magalang. Gayunpaman, sinabi ni Cao Zilang nang hindi nakangiti, Mr.
Ryu, si Omi ba ang bodyguard na kinuha mo? Ah, oo. Kumalabog ang puso ni Willow Chenming. Ngunit tinatanong niya si Omi. Ginoo, Tao, ano ang sinusubukan mong gawin sa pagtatanong tungkol sa bodyguard ng aking anak? Nataranta si Willow Chenming. Emph, Mr. Ryu, kumuha ka talaga ng magaling na bodyguard ah. Kahapon ng hapon, itinali ng bodyguard mo ang anak ko sa construction site malapit sa school at naghubad pa ng damit, 12 oras, hinanap ng buong pamilya ko ang buong syudad noon. Paghahanap nito sa alas 4 ng umaga. Ano ang mararamdaman mo kung ang iyong anak na babae ay minamaltrato ng ganoon? Ah, nagulat si Liu Chenming, hindi niya alam na may ganoong bagay. Ginoo, Kao, maaaring ito ay isang uri ng hindi pagkakaunawaan. Paumanhin ni Willow Chenming. Hindi kita tatawagan ng personal kung ito ay isang hindi pagkakaunawaan, Mr. Ryu, ipapayo ko sa iyo na turuan ang iyong bodyguard kung paano kumilos at itigil ang pambubuli sa aking anak sa paaralan o hindi rin ako magiging magalang. Sige, kakausapin ko siya, huwag kang mag-alala, hindi na mauulit. Pagkababa ng telepono, si Willow Chenming ay walang magawa ng ilang sandali tunay na hindi maganda ang matagpuan sa kanyang ulo. Ang Kaozi lang na ito ay isang lokal, anuman ang itim at puti na puwersa. Natural na hindi si Liu Chenming, isang tagalabas ang may kukumpara, ang nakakasakit kay Kaozi lang ay tiyak na hindi mabuti. Ang unang bagay na gusto kong gawin ay hiling. In kay Omi na itigil ang pang-aapi kay Kaozi lang at magreklamo sa kanya. Willow Chenming din dang talagang walang magawa, kumuha ng isang bodyguard na napakahusay sa pananakot ng mga tao. Gayunpaman, naka-off ang telepono ni Omi. Kaya, kinailangan ni Willow Chenming na tawagan ang kanyang anak. Medyo nagulat si Lian na nang makatanggap ng tawag mula sa kanyang ama na karaniwang hindi tumatawag sa kanya sa ganitong oras ng araw. Agad na lumabas ng silid-aralan si Lian para sagutin ang telepono, bagamat nasa klase siya ngayon, top student siya at walang problema ang kanyang guro dito. Tay, bakit mo ako pinapatawag sa klase? Nataranta si Lian na nag-aalala kong may malaking nangyari. Younger, bakit naka-off ang telepono ni Omi? Tanong ni Liu Chenming. Sabi ni Lian na hindi, ngayon ko lang. Di siya nakitang naglalaro ng phone niya nang mag-walk out ako, may problema ba? Ugh, itinali ba ni Omi ang kauya na iyon kahapon sa construction site malapit sa paaralan? Tinatali ang mga tao hanggang alas 5 ng umaga. Nagreklamo lang sa akin ang ama ni Kauya na si Kaozi lang, nagbabala sa akin na huwag hayaang i-bully ni Omi ang kanyang anak ulit o hindi rin siya magalang. Ah, may ganun ba? Hindi ko alam ah. Pero kahapon ng hapon, second period na umalis si Omi sa klase at wala na siyang makita hanggang kinagabihan pagkatapos ng klase, kaya nag-drive na ako nang hindi siya hinihintay. Mukhang siya talaga. Kaya sabihin mo sa kanya at itigil mo na ang pang-aapi sa Kauyan ah. Sige. Pagkababa ng telepono, bumalik si Lian sa kanyang klase at tumingin kay Omi, naramdaman ni Lian na kailangan niyang kausapin si Omi. Pagkatapos ng klase, sinadya ni Lian na pumunta sa likod ng silid-aralan, nang madaanan niya si Omi, bumulong si Lian na, sa bubong ng paaralan, may gusto akong hanapin sa iyo. Natigilan si Omi. Ito ang unang pagkakataon na may isang babae na nagkusa na hanapin siya sa paaralan. Pagkasabi noon ni Lian ay dali-dali siyang lumabas ng classroom at umakyat ng hagdan. Hinihintay siya sa hagdan bago si Omi. Pagdating ni Omi sa hagdan, nakatayo si Lian sa taas ng hagdan at naghihintay sa kanya. Miss, anong klaseng hangin ito ngayon? Ikaw ang nagkusa na hanapin ako. Humiti si Omi. Walang biro. Sinabi ni Lian na, Omi, tinawagan lang ako ng tatay ko. Ah, alam mo ba kung bakit ako tinawag ng tatay ko? Hindi ko maintindihan. Omi, tumakas ka pagkatapos ng isang klase kahapon ng hapon. Itinali mo ba si Kauyan sa isang construction site malapit sa paaralan? Nalilitong tumingin si Omi kay Lian at tumanggo ng hindi tumatangi, oo. Ngayon lang tinawagan ng tatay ni Kauyan ang tatay ko. Naglibot ang pamilya ni Kauyan sa buong lungsod hanggang alas 4 ng umaga para hanapin si Kauyan, 12 oras siyang itinali mo sa construction site. Tumawa si Omi, nahanap ko siya. Akala ko aabutin ng ilang araw, ang bastos na ito, bilangin mo siyang swerte. Napatingin si Lian sa tono ni Omi parang hindi pa ito kalakihan. Omi, tumatawa ka pa, niloko mo si Kauyan. Sinisisi ng iba ang tatay ko, gusto mo bang maging kaaway ang tatay ko dito sa buong bayan? Kabanata 75. Hindi talaga alam ni Omi kung posible pa bang mabuli ng masayaan. Mga tao kapag ang isang maliit na bagay ay talagang makakahanap ng paraan sa ulo ni Liu Chenming. Sinabi ni Lian na, ayoko nang magsabi pa, sabi ng tatay ko na itigil mo na ang pang-aapi na talagang magiging bastos si Kauyan. O ang ama ni Kauyan. Sabi ni Omi, kung hindi ka magalang, hindi ka magalang, hindi ako natatakot.
Hindi ka natatakot, takot ang tatay ko, matagal ko nang sinabi sa iyo n. Eh ang tunay na qualified na bodyguard ay ang nagsisiguro na ligtas at maayos ang pamilya ng kanyang amo, hindi kung magaling siya sa martial arts o hindi, magaling ka sa martial arts pero paulit-ulit kang nagdulot ng gulo para sa tatay ko. Hindi ka natatakot sa iba pero kung hindi ka nila kakayanin, ibababa nila ang tatay ko at ako. Sa mundo ng negosyo, kapag nasaktan ka, isa pang kalaban, baka mawalan ka ng 10-10 milyon. Sige, naalala ko, hindi ko nalang ibubuli si Kaoyan. Natahimik si Omi. Tumango si Liana, nang makitang hindi nakipagtalo at kinumpronta si Omi, lubos siyang nasiyahan, isang mabuting tao. Ngunit siya ay nilinis ni Omi hanggang sa puntong pumasok ang kanyang mga magulang. Dumating si Kaoyan sa paaralan. Unang tinawag ni Kaoyan si Fang Hong. Hoy, Kaoyan, ano na? Fang Hong, hinihiling ko ang isang plenary meeting ng Evil Minority Committee. Bakit mo gustong magpatawag ng plenaryo na pulong ng Evil Villain Committee? Tanong ni Fang Hong. Ang ay, sang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Si Fang Hong ang number one kontrabida ng Bayon High School, ang chairman ng Villain Committee. Galit na sinabi ni Kaoyan, alam mo iyon, hindi ba, Omi? Sinabi ni Fang Hong, alam ko. Ang ika-anim na kinikilalang kontrabida sa campus, kakausapin ko rin siya, binabati kita at naging isang marangal na miyembro ng komite ng kontrabida, hayaan si. Ang mag-set up ng isang talahanayan ng 10 o 8 para magdiwang. Sinabi ni Kaoyan, hindi na kailangan, humiling ako ng plenary meeting ng Vicious Youngsters Committee para lang magsampa ng reklamo laban sa kanya, itong anak ng beach. Lahat ay campus bisyo na bata, pero hindi niya ako binibigyan ng mukha sa lahat. Hinabol ko si Song Yor, at kahapon hindi ko na nakayanin kaya nahuli ko si Song Yor at ginahasa siya sa construction site kahit sa aking mga kamay, ako ay nakatali sa construction site, Song Yor Rescue. Ang kumpanya ay nasa proseso ng pagbuo ng bagong produkto sa nakalipas na 2 taon. At nagtatrabaho sa pagbuo ng bagong produkto ng higit sa 1 dekada, I demand a plenary meeting, sang-ayon ka ba o hindi. Nagmura si Fang Hong, aking damo, naging masamang bata pa. Lang at nangangahas na magbitay ng ganito, sa pagitan naming mga masasamang kabataan, may kasunduan, hindi kami nagnanakaw ng babae sa isa't isa, hindi kami naninira sa interes ng isa't isa, siya ay tahasang ninanakaw ang iyong babae. Ito ay masyadong labag sa batas, ang pagpupulong na ito ay dapat isagawa. Good, ipapaalam ko agad sa iba. Masaya ang puso ni Kaoyan sa pagkakataong ito, tingnan. Natin kung paano aalagaan ng lahat si Omi, hindi niya ito kayang mag-isa, ngunit sapat na ang kapangyarihan ng buong Evil Youth Committee para pangalagaan si Omi. Hindi nagtagal, sa 5th palapag ng gusali ng kawani, sa isang maliit na silid, ang 5 Evil Show ay magkakasama. Sila ang unang Evil Xiao Fang Hong, ang pangalawang Evil Xiao Exi Lin Yu, at pagkatapos ay ang mga miyembro ng komite na sina Jin Hu, Roger, at Kaoyan. Ang pangalawang Evil Xiao Exi Lin Yu ay nagtanong, bakit tayo nagdaraos ng 1 pulong sa plenaryo ngayon? Ano ang tema? Tungkol kay Omi, ninakaw kahapon ni Omi. Ang babae ni Kaoyan at itinali sa construction site ng mahigit 12 oras. Sabi ni First Evil Xiao Fang Hong. Aking damo, itong bagong promote na Evil Xiao ay masyadong ignorante sa mga patakaran. Saway ni Exi Lin Yu. Si Kaoyan. Na nasa gilid na may malungkot na mukha, ay nahiya na magsalita tungkol dito sa harap ng iba pang Evil Shows, kung alam ng ibang mga estudyante ng paaralan na 1 sa 5 Evil Show. Siya ay nakatali sa construction site, siguradong mawawala lahat ng mukha niya at hindi na kailangang maghalo. Sa sandaling iyon, nakita ng lahat na ang 1 sa mas mababang mga kontrabida, si Jin Hu, ay hindi masyadong maganda. Jin Hu, bakit parang namumutla ka? Oo nga pala, namamagay ang mukha mo. Anong masama dito? Madaling sirain ang reputasyon ng ating Evil Youngster kung lalabas ka na may ganyang imahe. Medyo natakot si Jin Hu na sabihin ito, ngunit nagpa siya pa rin na sabihin ito. Kinagat ni Jin Hu ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi ko ito itatago sa inyo. Magsasampa din ako ng reklamo laban kay Omi para sa mga pinsalang natamo ko. Nagulat ang ilang kontrabida, akala nila si Kaoyan lang ang inayos ni Omi pero hindi nila inaasahan na si Jin Hu pala inaayos din ni Omi. Lalo na si Kaoyan, na mas nagulat nang makita iyon. Si Jin Hu ay nasugatan at namamaga pa rin, hindi lamang naawa sa kanya. Sa pagkakataong ito, napatingin ang lahat sa gilid ng tahimik na si Roger. Sinabi ni Fang Hong, Roger, mayroon kang plaster cast sa iyong kamay, ano na naman ang problema mo? Si Fang Hong na nanlumo, 3 sa 5 tao na dumating sa pagpupulong ng mga kontrabida. Silang 3 ay dumating na may mga pinsala. Sabi ni Roger, kung sasabihin ko sa iyo na binugbog din ako ni Omi, maniniwala ka ba sa akin?
Ano? Ang ilang tao ay nagpunas ng malamig na pawis. At inisip na si Jinho ay binugbog na ni Omi, ngunit mas malala pa si Roger, binugbog hanggang sa mabali ang kanyang mga buto. Sabi ni Roger, isa ako sa mga unang nabugbog ni Omi, last Friday. Pero hindi ko alam na siya pala si Omi noon, hanggang sa nabasa ko ang post sa school kahapon, at napagtanto ko na ang taong nambugbog, ako, at ang taong dumurog sa kotse ko para ice scrap, ay ang bagong kontrabida, si Omi. Ang bagay na ito ay tumawag na ng pulis ang pamilya ko, ang aking 1 million plus na kotse ay hindi maaaring basagin ng walang kabuluhan. Kahit na hindi dalhin ni Kauyan ito ngayon. Dadalhin ko ito para sa isang plenary meeting ng Evil Shao Committee. Nagkatinginan sina Fang Hong at Exi Lin Yu, parehong nakita ang pagkabigla at galit sa mga mata ng isa't isa, tahimik si Omi. At binugbog ang 3 sa 5 masasamang kabataan. Sinabi ni Fang Hong, mukhang kailangan na ipatawag itong buong pulong ng Committee of the 5 Evil Youngsters ngayon. Bakit hindi pa dumarating si Omi? Jinho, di ba kaklase mo ngayon si Omi? Bakit hindi mo siya tinawagan? Nanlumo si Jinho, huwag mo nang banggitin, hindi pa ako nakakapasok sa klase. Dati ako ay nasa klase. At kaya kung maglakad sa kabila ng silid, ngunit ngayon si Omi ay nakaupo sa susunod na hanay sa akin, ano ba, ako, uncomfortable all over. I'm going to change classes, otherwise, supilan ako ni Omi. At hindi na ako makakapagpanggap na may sakit ako ng matagal. Sabi ni Roger, magpalit ng klase. Hindi mo ba gustong habulin si Liana? Kung hindi mo ako hahabulin, maaari akong pumalit, at pagkatap. Os ay huwag mo akong sisihin sa hindi pagpansin sa Evil Young Protocol. Humuso si Jinho, sinaktan din ni Omi si Liana, sa tingin mo bakit pa ako magkakaroon ng mega fight kay Omi? Talagang lagyan ni Jinho ng ginto ang mukha. 3 suntok at 2 sipa ang inesikaso ni Omi, at nagkaroon pa rin siya ng lakas ng loob na tawagin itong mega battle. Galit na galit si Kauyan, iniligtas ni Omi si Song Yuer kahapon. Sadyang sinusubukang makuha ang mabuting kalooban ni Song Yuer, ngunit hindi ko inaasahan na susubukan niyang gawin iyon, tamaan mo ulit si Liana, sobra na. Humuso si Exi Lin Yu, mabuti na lang at hindi natama ni Omi ang simren ko, kung hindi ay pinagsisisihan ko siyang dumating sa mundo.